Esmeralda Bellamy Vergara's POV. Growing up, I only have one big dream, and that is to have a happy and complete family na kahit minsan di ko naranasan. Kaya hanggang ngayong nasa hustong gulang na ako, bit-bit ko pa rin ang pangarap na yon. Lumaki akong walang ama. Kahit anong pagkakakilalan tungkol sa kanya, wala ako. Kung bakit hindi ko alam dahil tuwing magtatanong ako sa aking ina tungkol dito, palaging bulyaw lang nakukuha kong sagot mula sa kanya. Esmeralda, ang tagal mo namang ihanda ang agahan. Ang kupad-kupad mo talaga kahit kailan. Galit at pasigaw na sabi ni Tiyo Kaloy. Kinakasama na nanay ko na halos walang ginawa sa buhay kundi tumambay at makipag-inuman. Isa na naman to sa mga araw ng buhay ko kung saan gumising akong pagod at walang gana sa buhay. Pero dahil alam kong mauuwi lang sa pagtatalo namin ni Mama kapag hindi ako kumilos, naganda pa rin ako ng pagkain para sa kanila. Walang kibo kong nilapag ang luto kong sinangag na kanin at pritong itlog sa hapag kung saan nakaabang ang lalaki. Itlog na naman, Esmeralda? Buisit na buhay naman to, oo. Adele, wala bang pera tong anak mo at palaging pritong itlog ang pinapakain sa atin? Reklamo ulit ng lalaki ngayon sinabi, gamit ang mas galit na tono na siyang naging dahilan para tingnan ako na masama ni Mama na makalapit siya sa hapag. Tinitipid mo ba kami, Esmeralda? Iritadong sabi niya na magkatapat kaming dalawa. Paano ko sila titipirin? Gayong wala rin naman akong pera na ilalaan para sa pagkain nilang dalawa. Lalo na sa pagkain ng asawa niya na ayaw magtrabaho. E sa sarili ko nga wala akong mailaan. Kulang na kulang kinikita ko bilang student assistant para sa pag-aaral ko. Dahil sa totoo lang halos wala namang napupunta sa akin. Tuwing araw ng sahod ko kasi kinukuha lahat ni Mama ang pera. Ma, wala akong pera at alam mo yan. Tanging tugon ko matapos siya ipagtimpla ng kape. At anong gusto mong palabasing bata ka? Naginasta ko ang pera mo kaya itlog lang agahan ngayon? Galit na naman niyang sabi habang nagsasandok ng pagkain. Wala ko ibang ibig sabihin, Ma. Ang sa akin lang po, alam mong wala akong pera dahil kinuha mo ulit lahat ng sahod ko. Walang emosyon kong sabi at akmang uupo na rin sana para kumain ngunit bigla akong pinigilan ni Tiyo Kaloy. Huwag ka lang kumain dahil sapat lang sa amin ng mama mo ang inihanda mo. Nakaismed niyang sabi sabay higop sa kapeng inihanda ko para kay Mama. Magpaprotesta pa sana ako, pero ultimo si Mama, sinabihan akong umalis na dahil nasisira lang daw ang umaga niya. Nasa kolehiyo pa lamang ako, pero halos ako na ang gumagawa ng paraan para mabuhay at makakain ng aking ina at ang asawa niya. Lahat ng trabaho pinapasok ko makapag-uwi lang ng pera sa bahay. Nahihirapan ako sa totoo lang, pero wala akong magagawa kundi ibigay lahat kay Mama kahit pa ayaw ko dahil kung hindi pagbubuhatan niya ako ng kamay. Wala akong pagpipilian kundi umalis ng bahay at pumasok nang walang laman ng sikmura. Mabuti na lang talaga, may naitabi pa akong 50 pesos sa wallet ko para pamasahe papasok sa university. Mukhang makikikain na naman ulit ako ngayong araw kay Jade. Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim bago tuloy ang lumabas sa bahay namin. Mabigat man sa loob kong halos walang pagbabago sa buhay ko araw-araw, wala akong magagawa kundi tanggapin ang buhay na meron ako. Nasanay lang ako sa sitwasyon na wala akong ibang pagpipilian at tila natutuhan ko na lang magsinungaling sa sarili ko na balang araw aayon din ang buhay sa akin. Magiging maayos din lahat at pinakamahalaga, matutupad ko rin lahat ng mga pangarap ko. At kasama sa mga pangarap na yun ang pagbuo ko ng isang masaya at buong pamilya, kasama ng taong mamahalin ko habang buhay. Hindi katulad ng inaasahan ko ang nangyari sa buong araw ko sa university dahil absent si Jade, ang blockmate ko. Buong araw tuloy ako nagtiis ng gutom dahil wala ang kaibigan kong palaging bumibili ng pagkain para sa akin. Di madali ang maging isang kolehiyo, lalo na kung salat ka sa pera. Maswerte lang talaga ako dahil sa scholarship na meron ako. Nakakapag-aral ako ng kursong gusto ko na libre. At higit sa lahat, wala akong iniisip na kahit anong bayarin. Third year college ako sa kursong BS Management, major in Human Resources sa isang maganda at kilalang universidad sa bansa. Kaya mahirap makibagi at makiayon sa mga nakakasalamuha ko araw-araw. Pero sinisikap ko makisama dahil bukod sa mahirap lang ako, wala naman ako ibang ipagmamalaki sa buhay. Nahihirapan ako sa totoo lang, pero dahil nasanay ako magsinungaling sa sarili ko, palagi ko sinasabi ayos lang at kaya ko, kahit ang totoo ay nagsasawa na akong paniwalain ang sarili ko. Wala akong trabahong gagawin, ngayon sa guidance office, kaya naman makakauwi ako na maaga.
Pero dahil malas ako, naabutan pa ako ng malakas na ulan kung kailan pa uwi na ako. Napilitan tuloy akong magpatila sa waiting shed, hindi kalayuan sa gate ng university. Di naman ako nag-iisa doon. Bagay na pinagpapasalamat ko dahil ayokong naiiwang mag-isa sa pampublikong lugar. Nakasiksik lang ako sa pinakasuksok hanggang saan sapat na para hindi ako mabasa ng ulan na mapansin kong isang matangkad, maputi at gwapong lalaki. Nakatabi ko at may suot na uniforming katulad sa akin. Mukha siyang seryoso, kaya naman inalis ko ang mga tingin ko sa kanya. Habang tumatagal, mas lumalakas pa ang ulan. At kasabay ng pagbuhos ng ulan ay ang pagkulo ng sikmura ko dahil sa gutom. Napahimas na lang ako sa tiyan ko dahil talaga namang nag-aalburoto ng mga alaga ko sa tiyan. Nagagalit na yung mga alaga mo ha. Dinig kong sabi ng lalaking katabi ko, kaya naman napangat ako ng tingin sa kanya. Huwag kang mag-alala, mas galit ako dahil nag-aalburoto sila. Natatawa kong tugon sa kanya habang nakatitig sa gwapo niyang mukha. Kainin mo na mahimik na mga alaga mo. Natatawa niyang sabi sabay abot sa akin isang burger na mukhang binili sa isang kanilang fast food restaurant. Kahit mahiya ako nararamdaman, nilunok ko. Hindi ako tatanggi dahil nagugutom talaga ako. Salamat. Nakangiti kong sad sa kanya matapos kong tanggapin ang pagkaing binigay niya. Agad ko tong kinagat at kinain. I am Liam Salvador. Pakilala niya habang natatawang pinapanood ako na kainin ang ibinigay niya. Esmeralda. Esmeralda Bellamy Vergara, 20 years old, 3rd year BS Management student. Sunod-sunod kong sabi, sabay lahat sa kanya ng kamay ko para makipag-shake hands. Agad din niyang tinanggap kahit na halatang natatawa ito sa itsura ko. Di mahirap pakisamahan sa Liam. Di kagaya ng ibang kapwa ko estudyante sa university. Katulad siya ni Jade na kahit mayaman, tanggap ako bilang isang kaibigan. Mula nung araw na yon, naging magkaibigan na kaming dalawa. Hanggang sa hindi ko na namalayan, nahulog na pala ang loob ko sa kaibigan ko. Pili kong iniiwasan at patuloy kong gagawin dahil alam kong kaibigan lang ang tingin niya sa katulad ko. Bukod pa ron, nasanay din ako magsinungaling para itago ang tunay kong nararamdaman. Pinaniwala ang sariling guni-guni lang ang lahat ng nararamdaman ko para kay Liam Salvador. Di naging madali para sa aking iwasan na magustuhan ang kaibigan kong si Liam. Di ko alam kung bakit isang araw, nagising na lang ako may nararamdaman na pala ako para sa kanya. Sanat ako sa pagmamahal at atensyon mula sa mga taong inaasahan kong magbibigay ng mangin sa akin. Hindi ko kilala ang tatay ko kahit kailan. Hindi ako pinakitaan ng pagmamahal ni mama. Kaya wala akong ideya kung bakit nakakaramdam ako ng paggusto sa kaibigan, lalong-lalo na kay Liam. Wala akong konkretong sagot. Basta ang alam ko lang payapa at masaya ang puso ko. Kapag kasama ko siya, alam niya ba ang nararamdaman mo, Esmeralda? Seryosong tanong na Jade sa akin. Nandito kaming dalawa ngayon sa library para gumawa ng assignment. Pero nakatoon ang atensyon ko kay Liam na seryosong nagbabasa hindi kalayuan mula sa mga lamesa namin. Nararamdaman? Kunot noong tanong ko rin sa kanya. Girl, matagal na tayong magkaibigan, kaya lahalos kabisado na kita. Ngayon ko lang nakita kung paano ka tumitig sa isang lalaki. Gusto mo si Liam at sigurado ako dyan. Mawawala rin to, Jade, kasi hindi naman kami bagay, mayaman siya. Mahirap lang ako. Get sa lahat, kaibigan lang ang turing sa akin ni Liam. Pilit kong kinubli ang sakit na nararamdaman ko habang sinasambit ang katotohanan iyon. Maraming dahilan para magustuhan ng isang Liam Salvador. Bukod sa mayaman, likas na mabait at matalino siya, idagdag pang kilala talaga ang pamilya nila dahil isang sikat at magaling na doktor ang daddy niya at abogado naman ang mommy niya. Sa antas pa ng buhay, walang-wala na akong ilalaban. Tuwing magkasama kaming dalawa, palagi niyang pinaparamdam sa akin yung pag-aalaga na kahit kailan hindi ko naranasan sa bahay. Isa siguro yon sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ko siya naman, pilit kong pinaalis sa sistema ko. Naputo lang pagtitig ko kay Liam nang maramdaman ko. Sinipa na Jade ang paa ko mula sa ilalim ng lamesa. Nakasimangot akong bumaling ng tingin sa kanya habang nakaamba na sanang gantihan siya. Ngunit nagsalita ito. Palipit na si Liam, titig na titig ka pa rin. Halata ka na masyado, girl. Natatawang sabi niya, sabay takip ng sariling bibig dahil sa hindi mapigil na tawa. Bago pa man ulit ako makapagsalita, naramdaman ko nang umupo si Liam sa tabi ko at basta dinintay ang ulo niya sa balikat ko.
Tila na estatwa naman ako sa ginawa niya dahil sa gulat at talaga namang bumigat ang paghinga ko dahil naramdaman kong mainit niyang paghinga sa leeg ko. Namilog ang mata ko nang tumingin ako kay Jade na mukhang nasisiyan sa nakita niyang reaksyon ko. Sarap sa pakin ng kaibigan ko sa totoo lang. I'm tired, Esmeralda. Gusto kong matulog. Sambit ni Liam sa pagod na boses. May klase ka pa ba? Umuwi ka na't magpahinga. Siguro nakipag-inuman ka na naman kagabi, ano? Saad ko naman sa kanya. Automatic kong dumapong isang kamay ko sa ulo niya para haplosin iyon. Bagay na parati kong ginagawa sa kanya tuwing sinasabi niya na inaantok ako o kaya pagod na siya. Konti lang naman, Esmeralda. Tugon niya, bago mo po na maayos at bumati kay Jade na hanggang ngayon, abot tenga ang ngiti. Let's talk later. Ihintayin kita sa waiting shed. Sambit niya matapos guluhin ang buhok ko. Tsaka mabilis umalis sa lamesa namin ni Jade. Ay, kilig mo yung BFF ko? Kinikilig na sabi kagad ni Jade dahilan para sa wine kaming dalawa ng librarian na hindi nalalayo sa pwesto namin. Jade, huwag kang maingay. Nasa library tayo. Mabuti pa, halika na. Total, oras na rin naman ang uwian natin. Pag-aaya ko sa kanya habang inaayos sa mga gamit kong nakakalat sa lamesa. Nag-advance reading kasi kaming dalawa ngayon para sa quiz bukas. Kagad siyang sumunod sa akin nang tumayo ako at isauli ang librong hiniram ko sa librarian. Alam mo ikaw, kahit kailan, napakadaldal mo. Ewan ko ba kung bakit kaibigan kita? Umiling ako. Tsaka pwede ba hinaan mo yung boses mo? Baka isipin ng mga makakarinig sa'yo may gusto ko kay Liam. Iritado kong sambit sa kaibigan ko dahil sa totoo lang malapit na ako maimbyerna sa sobrang ingay at daldal niya. Kaibigan mo ako kasi maganda ako. Tsaka ano naman kung may makarinig sa akin na gusto mo si Liam, eh totoo naman. Tinawanan lang niya ako. Tsaka alam mo girl, alam naman na iba na kayong dalawa na. Eh lagi ba naman kayo magkasama eh? Tapos ang sweet pa sa'yo ni Liam? Seryosong tugon sa akin ni Jade. Walang humpay kakasalita sa Jade tungkol sa kung ano-ano at napahinga na lang ang tenga ko sa kanya nang dumating ang daddy niya para sunduin siya. Bagay na kinainggit ko mula sa kanya dahil siya mapalad na magkaroon ng tatay na mapag-aruga habang ako wala na nga salat pa sa pagmamahal ng nanay. Huminga na lang ako ng malalim tsaka kumaway sa kaibigan na sumakay na ng kotse. Nang mawala sa paningin ko ang sasakyan nila, nagtungo na ako sa waiting shed na sinabi ni Liam kung saan naman ay hihintay niya ako dahil may pag-uusapan kaming dalawa. Lumipas ang isang oras, hanggang napagod na ako kakahintay, walang Liam na dumating. Inisip ko lang na baka nawala sa isip niyang usapan namin, kagaya ng palaging nangyayari at binabuti kong pumunta na ng sideline ko ngayong gabi. Naging busy sigurong loko, sabi ko sa sarili. Pagod akong umuwi ng bahay namin, kaya naman halos wala akong gana makipag-usap kay Tio Kaloy na siyang una kong nakita pagpasok ko sa loob ng bahay. Laking pasasalamat ko dahil hindi niya ako pinansin at iniyan akong magtuloy sa kwarto ko. Tulad ng palagi kong ginagawa, sinara ko ang kwarto ko gamit ang dobleng lock dahil mula nang magkaisip ako, di na maganda ang pakiramdam ko sa asawa ni Mama na kahit noon pa'y iba pa akong tingnan ako. Kinabukasan, pagod man ako mula sa paghuhugas ng sandamakmak na plato sa isang restaurant, sinikap ko pa rin gumising ng maaga. Naganda ako ng almusal para kila Mama bago pumasok dahil sigurado akong bulyaw na naman ang aabutin ko kapag wala silang nagisnang pagkain sa lamesa. Naisipan ko ang pumasok ng maaga ngayong araw. Bukod sa hahanapin ko si Liam sa department nila, magre-review ulit ako sa library para sa quiz namin mamaya. Inaalagaan kong grado ko hanggat maaari. Ayokong mawalang scholarship na meron ako dahil ito na lang ang meron ako at tanging bagay na magsasalba sa akin sa kahirapan. Hindi ko alam kung ano ang meron, pero mula nang nakatapak ako sa gate ng university, pansin ko ang tinginan at munting bulungan ng ilang kapwa ko estudyante sa akin. Sa pag-iisip na baka paranoid lamang ako, nagtuloy ako sa paglalakad hanggang may narinig ako. Sabi na eh, jowa niya sa Liam? Parang di naman kasi sila bagay. Baka nilang di si Liam kasi sa video pa lang, halatang tinrabaho niya lahat. Dinig ko ang sambit ni Valerie. Isa sa mga sikat na babae dito sa university na may gusto rin kay Liam na naiinis naman sa akin. Kahit wala silang pangalang binabanggit, alam ko patungkol sa akin ang mga sinasabi nila. Paano ko nasabi?
Dahil mula na maging magkaibigan kami ni Liam, palagi kong narinig na malandi ako, na nasasabi nila dahil tanging ako lang ang babaeng malapit na kaibigan nito. Tina naman nag-init ang denga ko sa mga narinig at handa na sana akong sugurin yung tatlong babaeng nag-uusap, hindi kalayuan sa akin, nang hinihingal na dumating si Jade habang hawak-hawak ang cellphone niya. You need to see this. Hingal at nag-aalala niyang sabi, sabay play na isang video mula sa cellphone niya. Sa una, hindi ko maintindihan kung anong nasa video. Hanggang lumabas doon ang mukha ni Liam, nalasing na lasing, habang may kasayaw na babae. Gusto kong matawa dahil mukhang tanga si Liam sa video, gawa ng sobrang kalasingan, ngunit agad napalitan ang emosyon ko nang may lumabas na babae habang gumigiling at unti-unting nilalapit ang katawan kay Liam. Kunot-noo akong tumingin kay Jade. Ano meron sa video na to? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Watch it, Esmeralda. Tugon naman niya, dahilan pare balik ko ang atensyon sa video. Dahil nga sa sobrang pagkalasing ni Liam, halatang hindi niya na alam ang ginagawa niya na nasisiguro kung siya namang sinamantala ng babaeng kasayaw niya. Naghalikan silang dalawa na tila mga uhaw sa isa't isa na parang walang bukas hanggang sa puntong hinubaran na siya ni Liam. Nanikip ang dibdib ko at di ako makahinga sa napapanood dahil kitang kita sa video na halos gumawa sila ng scandal sa isang bar na tila walang pakialam sa magiging epekto noon sa kanila. Kaya ba wala siya kagabi sa waiting shed kasi busy siyang makipag-inuman at makipaghalikan? Hindi ko na tinapos pa ang video at dinilik na lang kay Jade ang cellphone niya. That video is circulating to everyone, Esmeralda, at hindi ko alam kung putol na sabi niya habang may pag-aalala lang nakatingin sa akin. Kung ano, Jade? Walang buhay kong tanong sa kanya. Kung paanong ikaw ang sinasabing babae na nasa video? Seryosong tugon niya na siya namang nagpabigla sa akin. Ano? Nangihina akong sambit. Everyone thinks that it's you. Hindi ko alam kung paano at bakit. Basta, nagising akong yan agad ang nakita ko sa social media. Kamukhang kamukha mo ang babae sa video. Na pinagtataka ko pa kung bakit pangalan mo ang kalagay at sinabing pawak na girlfriend ni Liam. Anong ginawa ni Liam? Bakit kailangan pa na umabot sa ganito? Bakit kailangan pati ako'y madawit sa mga gantong issue? Ang pinangangamba ko pa, baka mawalan ako ng scholarship dahil sa kumakalat na video. Sunod-sunod lumandas ang luha sa pisngi ko dahil sa nangyayari at halos hindi ko naiintindihan na iba pang sinasabi ni Jade. Patuloy lang ako sa pag-iyak hanggang sa may isang pamilyar na ginhang ang pumukaw sa atensyon ko na mukhang ako ang sadya, ang mommy ni Liam. Palapit pa lang siya, kilala ko na agad kung sino ang sopistikadang ginang na iyon dahil lang beses ko na rin naman siyang nakita at nakausap. Masasabi kong kahit mukha pa siyang matapang, sobrang bait naman niyang kausap. Pero sa mga oras na to, hindi ko alam kung may bait ba siyang ipakitata sa akin. Let's talk, Miss Vergara. Seryoso at maotoridad niyang sabi. Binaliwala akong mapanghusgang tingin mula sa mga kapwa ko estudyante habang nakasunod sa ina ni Liam na si Mrs. Andrea Salvador o mas kilala na kakarami bilang isang malupit na abogado sa buong bansa dahil lahat ng kasong hawakan niya panalo. Hindi ko alam kung ba't kabado ako makausap siya gayong wala naman akong ginagawang mali. Hindi ko talaga mawari kung ba't pakiramdam ko hindi maganda ang kalalabasan ng pag-uusap naming dalawa. Dinala niya ako sa parking lot ng university kung saan nakaparada ang kotse niya at saka dali-daling sinenyas ang umalis ang driver na makilapit kami rito. Sumunod ako sa kanya sa loob ng sasakyan kahit wala siyang sinabi sa akin na sumunod ako. Gusto kong maliwanagan ang isip ko tungkol sa mga nangyayari at kung bakit dawit ang mukha at pangalan ko sa video. Alam ko, si Liam dapat ang sumagot sa mga tanong ko at hindi ang mommy niya. Pero wala na akong panahon pa, nahintayin na makita at makausap siya. Kailangan kong maliwanagan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iha? Pagsisimula niya naman, nalalong nagbigay ng kaba sa akin. Gusto kong akuin mong issue at sabihin sa media na ikaw ang babaeng yon, ang babaeng nasa video. At gusto ko rin sabihin mo, matagal na kayo may relasyon ng anak ko. May galit sa boses niyang saad, habang seryosong nakatingin sa labas ng kotse. Hindi ako agad nakapagsalita sa aking narinig. Hindi ako makapaniwala at hindi ko alam kung ano bang mararamdaman ko. Ma'am, ano pong ibig niyong sabihin na akuin ko ang issue?
Utal kong tanong sa kanya. Hindi po yun tama. At sigurado po ako magagalit si Liam dahil walang namamagitan sa aming dalawa. Buong lakas kong pagkontra sa kanya. Wala ka na magagawa pa, Iha. Dahil mukha at pangalan mo ang kumakalat sa social media. Wala ka ibang pagpipilian kung hindi ang magsalita sa media. Hindi pwedeng masira ang pangalan ng anak ko, lalo ng reputasyon namin kaya... At ang sa akin po, pupwede dahil ano? Wala akong ipagmamalaki sa buhay ko. Pambihira naman, Mrs. Salvador. Abogado ho kayo kahit sigurado ko alam mo labag sa batas tong gusto ninyong mangyari. Hindi ko na napigil pa na magtaas ng boses dahil nakakaramdam ako ng inis. Tumingin siya ng diretso sa akin na para bang di mo lang naaapektuhan sa sinasabi. Kaya nagsalita na lang akong muli. Bakit di po ninyo hayaan si Liam na ayusin ang problemang ito? Nalinisin ang pangalan ko at pangalan niya. Total pagkakamali niya to. May mga pangarap po ako at mawawalan ako ng scholarship kung gagawin ko po ang gusto ninyo. Pasensya na po pero hindi ko gagawin. Attorney, saad kong muli. Sabay akmang lalabas sa sana na magsalita siyang muli. Mawawala ang scholarship mo. Kung hindi ka papayag sa gusto ko at higit sa lahat, mas masisira pa ang buhay mo kung tatanggi ka na pakasalan ang anak ko. Napaawang na lamang ang bibig ko sa narinig ko. Kasal? Kaagad kong sabi matapos magsalita ng mommy ni Liam. Nagbibiro po kayo, attorney. Dugtong ko pa. Magpapakasal kayo ni Liam sa ayaw at sa gusto mo. Kailangan malinis ang pangalan niya, ang iskandalong ito. Handa akong gawin ang lahat. Huwag lamang masisira ang reputasyon at pangalan ng pamilya namin at lalong-lalo na ang kay Liam. Pasensya na, Esmeralda, pero wala ka na magagawa kundi ang gawin ang gusto ko. Panatag niyang sabi. At sino ka para magdesisyon sa buhay ko, Mrs. Salvador? Abogado pa man din kayo. Galit kong sambit habang masamang tingin sa ginang nakausap. Hindi ako nagpatinig sa kanya. Like what I've said, wala ka na magagawa. You have no choice. Binayaran kong nanay mo tungkol sa pagpapakasal mo kay Liam and guess what? Pumayag siya kaya kailangan mo akong sundin. Magpakasal ka kay Liam at sabihin sa media na masyado kayong naging intimate sa isa't isa at nawalan kayo ng kontrol sa mga ginagawa ninyo, lalo ka na. Di ko napigilang mapaismid at mapailing sa narinig ko. Parang walang konsensyang kausap ko ngayon at sumabay pa ang labis sa pagkadismaya sa aking ina. Anong klaseng pag-iisip ang meron ka, attorney? At bakit biniyaran mong mama ko? Di na ako magtataka kung pumayag siya dahil sigurado sinilong mo siya sa buhay. Sa bagay na salat kami. Paano naman ang sariling buhay na meron ako pati ng kay Liam? Alam ba ni Liam ang tungkol sa gusto ninyong mangyari? Punong-puno ng galit kong sad sa kanya. Haharap ka sa media at gagawin mong gusto kong mangyari, Esmeralda. Magpapakasal kayo ni Liam sa ayaw at sa gusto mo. Dahil kung hindi, makukulong ka at ang nanay mo. Don't act like you don't have something to be proud of. You are just a poor girl who came from a not so good environment. At huwag kang umastang parang dihado ka sa pagpapakasal sa anak ko. Mapang insulto niyang giit. Handa kayong manira ng buhay ng iba para lang di madungisan ang pangalan ng pamilya nyo? Umiling ako. Akala ko pa naman puro mabuti lang ang alam ninyong gawin, attorney. Pero hindi pala. Wala man ako maipagmamalaki dahil mababang uri lang ako ng tao. Pero nasisiguro kung hindi ako tutulad sa inyo. Iharap niyo sa akin si Liam dahil kailangan ko ng paliwanag mula sa kanya. Kung ba't ako nadawit sa pesting issue na to. Tuloy-tuloy at hinihingal kong sad ulit habang nagpupuyo sa inis at sa galit. Ang dami kong tanong sa isip ko kung ba't biglang may ganitong problema. Pero higit nagpapagulo sa utak ko sa mga oras na ito, bakit ako ang babaeng kasiping ni Liam sa video na kumakalat? Mabait at matalino si Liam, pero hindi nangangahulugang wala siyang maling ginagawa sa buhay. Palaging laman ng bar si Liam dahilan para palagi silang magtalo ng ina niya. Dahil para dito, kasi sira ng reputasyon nila ang pakikipag-inuman at pakikipag-party ni Liam. Sobrang mahalaga ang pangalan at reputasyong meron sila. Kahit pa nga dumating sila sa sukdulan na gumamit na ibang tao para marang maprotektahan ang imahe nila sa publiko. Sandaling katahimikan ang namagitan sa aming dalawa ni Mrs. Salvador nang muli siyang magsalita at harapin ako ng seryosong tingin. Sa sunod na linggo ang kasal, bukas na bukas sa harap ka sa media, Esmeralda. Subukan mong tumanggi at di magugustuhan ang gagawin ko. Ako ang bahala na magsabi ng lahat kay Liam. Sa ngayon hindi mo siya pwedeng makausap. Natawa na lang ako dala ng pagkadismaya sa lahat.
Whether you like it or not, you don't have any choice but to marry my son. Tulala akong lumabas sa kotse ni Attorney Salvador matapos marinig ang huli niyang sinabi na hindi ako pwedeng tumanggi sa gusto niya. Dahil kung gagawin ko yun, ipakukulong niya si Mama at ipatatanggal niya ang scholarship na meron ako. Bagay na alam kong kaya niyang gawin. Ayokong sumang-ayon, pero mukhang wala na akong pagpipilian pa. Tumanggi man ako o hindi, dawit na ako sa issue dahil mukha akong nasa video. Sana lang maging maayos ang lahat, lalo na sa aming dalawa ni Liam. Gusto ko siya, pero hindi ko inaasang aabot sa gantong lahat. Magulo ang utak ko at tayong si Liam lang ang makakasagot sa mga katanungan hanggang ngayon gumugulo pa rin sa isipan ko. Sa dami ba naman kasi ng kalokohang ginawa niya tuwing nakikipag-inuman siya sa bar, bakit kailangan pang gumawa ng ganun at makipagsiping sa iba? At ang pinakadahilan pa ng pagkagulo ng isip ko kung bakit mukha kong nasa video. Lumipas ang 4 na araw. Walang Liam na nagpapakita sa akin kahit pag ginawa kong gustong mangyari ni Mrs. Salvador. Inako ko ang issue. Humarap sa media para sabing ako ang babaeng kasama ni Liam na sa video na kumakalat. Sinabi ko rin matagal na kami may relasyon dahilan para mas lalo akong pag-usapan sa university. Alam ng Diyos kung gaano ko kagustong umatras na gawin ang bagay na yon. Dahil bukod sa alam kong pagsisisihan kong lahat sa huli, masisira ang pagkakaibigan namin ni Liam at nasisiguro ko magagalit siya ng husto sa akin. Sa mutsaring mga komento ang natanggap ko matapos na sabihin ng tungkol sa amin ni Liam. Bagay na hindi ko matatakasan at maiiwasan pa dahil sa nag-iisang Liam Salvador ay may kasintahan na galing sa mahirap at di kilalang pamilya. Simula nang kumalat ang video, hindi na wala sa pandinig ko ang matawag akong malandi at nasa loob daw ang kulo. Gusto ko man silang sapakin lahat kaya lang wala na rin namang saysay pa para makipag-away pa kasi hindi na magbabago ang tingin nila sa akin. Sinubukan ko pang komprontahin si Mama nung araw din mismo na kinausap ako ng mommy ni Liam. Pero bigo ako dahil pag uwi ko, wala na ako naabutan pa sa bahay namin, kundi ang mga lumang gamit na iniwan na lang nila basta ni Tio Kaloy. Tanging nasabi ko lang sa sarili, iniwan nila ako at iniwan ako ni Mama para sa pera at sariling pangkapakanan. Masakit sa dibdib ko ang ginawang iyon ni Mama at para pagtakpan ang nararamdamang iyon, nagsinungaling ulit ako sa sarili ko. Baka nagawa niya lang iyon dahil nasabik siya sa pera at kapag kuwan ay kung saan blanko ang utak ko. Mauuwi lahat sa bahay at aawain ako. Dumating ang araw ng mismong kasal. Wala ako sa sariling sistema. Pinasundo ako ni Mrs. Salvador sa mga tauhan niya. Inayusan, tinuruan ng mga dapat gawin kapag oras ng seremonya ng kasal. Wala akong alam sa naging preparasyon dahil hindi rin naman hinihingi ang aking suhestyon. Basta ang alam ko lang, en grande at bongga raw ang kasal ng nasisiguro kong ginawa para ipakita sa lahat na walang problema at matapos ang isyu at eskandalo. Isa pa, bukod kay Jade, wala naman na akong ibang kakilala sa mga dadalo sa kasal na to. Nag-umpisa ako maglakad papuntang altar kung saan tanaw ko si Liam na nakasuot ng gray suit na may seryosong mukha. Kung saan maayos ng lahat, paniguradong ako, puro ng galak at tuwa ang puso at mangyak-ngiyak na habang naglalakad sa aisle papunta sa kanya sa harapan ng altar. Dahil sa wakas ay ikakasal ako sa lalaking matagal ko ng gusto at palihim na minamahal. Pero di man tulad ng inaasahan, dahil kahit gusto ko si Liam, di ko magawang maging masayang ikakasal kaming dalawa sa ganitong sitwasyon. Sobra-sobrang kaba ko na makaharap kaming dalawa sa altar habang hawak niya ang kamay ko. Dahil matapos ang 2 linggo, nakita rin ulit kaming dalawa. Liam! Nakangiti kong saad na magtamang mga mata namin na siya namang mabilis niyang iniwasan matapos hawakan na mahigpit ang kamay ko. Di ko makuha maging masaya at di ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng kaba at takot matapos kong makita ang galit sa mga mata ni Liam. Malayo sa tingin niya noon sa akin na puno ng tuwa. I now pronounce you husband and wife. Natapos ang kasal, halos di kami nag-uusap at ngingiti lang sa harapan ng mga bisita kung kailangan. Pero pagkatapos noon, tinalikuran niya na ako para makipag-usap sa ibang bisita. Nang gabing yon, magkasama kaming umuwi sa bagong bahay na regalo pa mismo ng daddy ni Liam para daw sa aming dalawa. Liam mag... Di ko natuloy ang dapat na sasabihin ko dahil sa biglang pagsampal sa akin Liam na talagang kinabigla ko.
You agreed with this fucking marriage, so you better be ready with my anger, Esmeralda. Matigas niyang sabi bago ko iniwan mag-isa sa sala ng bahay at nagtuloy-tuloy sa ikalawang palapag ng bahay. Sa unang pagkakataon, simula na maging magkaibigan kami ni Liam, ngayon ko lang din nakita ang sobrang galit sa mga mata niya. Galit na nagbigay sa kanya ng dahilan para saktan ako at bagay na hindi ko inasang masusundan pa ng masusundan sa bawat araw na magkasama kaming dalawa bilang mag-asawa sa isang bubong. I became a battered wife without an explainable reason. I accepted all the punches, slaps, and insults that I've never expected to hear from him. I couldn't defend myself because every time I tried to do so, he hurt me more until I scream in so much pain. Malayo ang nangyari sa pinangako sa akin ng mommy ni Liam. Yung pangako niyang komportable at maayos na buhay kasama si Liam, hindi nangyari. At sa bawat araw na dumaraan, gusto kong bawiin ang araw at oras na nakilala ko si Liam Salvador. Aminado ko may gusto ko sa kanya at mahal ko siya. Pero sa pagkakataong to, ibang Liam ang palagi kong nakikita. Isang Liam na kahit minsan, hindi ko inaasang magagawang saktan ako na walang dahilan at sapat na rason. Simula nung saktan at pagbuhatan niya ako ng kamay, puro na lang takot ang nararamdaman ko sa kanya. Lalo na tuwing umuwi siya galing sa university o kaya uuwi siyang lasing. Kaya para pakalmahin ang takot kong puso mula sa pananakit niya, pinapaniwala kong sarili ko sa isang kasinungalingan na hindi naman masakit ang bawat sampal, sipa at suntok niya sa akin at higit sa lahat. Nagsisinungaling ako sa sarili kong okay lang ako para kunwari hindi ako nasasaktan. Nasanay na lang ako magsinungaling araw-araw. Nasumunod, ay hindi niya na ako sasaktan sa bawat pananakit na ginagawa niya. Nasanay akong itago lahat ng sakit at hinagpes sa kasinungalingan na baka isang araw maiisip niya rin kung sino ko sa buhay niya, kahit bilang isang kaibigan lang. I am Esmeralda Bellamy Vergara Salvador, battered wife of Liam Salvador. Sa bawat araw na lumilipas habang magkasama kami ni Liam sa isang bubong, mas lalo ko natatakot sa kanya. Dalawang araw kasi ang nagdaan na hindi niya ako sinisigawan o kaya naman sinasampal. Maswerte na ako kapag inuumaga siya ng uwi galing sa pakikipag-inuman kasama ng mga kaibigan niya. Dahil maaga ako palaging pumapasok sa university na naging dahilan para makaiwas ako sa pananakit niya dahil di na kami nagkikita pang dalawa sa bahay. Magkita man kami sa university, parang din naman akong hangin para sa kanya. Yung tipong may malubhang sakit. Ako kung iwasan ito dahilan para maging tampulan kami ng mga usapan. Lahat ng nasa isip ko noon na pwedeng mangyari kapag magkasama na kami sa isang bahay bilang mag-asawa ay nabura dahil taliwas ang nangyari sa totoo. Kahit kasi isa sa mga pinangako ng mommy ni Liam, kaya ng tahimik na buhay mula sa usap-usapan galing sa iba, ay hindi man din nangyari. Minsan kong plinano, nakausapin muli ang mommy ni Liam, pero pakiramdam ko, iniiwasan ako ng ginang, bagay na pinagtataka ko mula sa kanya, at dahilan para magkaroon ako ng pagdududa rito. Pagpasok na lang sa university, ang naging takas ko sa lahat ng lungkot na nararamdaman ko na siya namang bagay na hindi ko magawang itago sa kaibigan kong si Jade dahil halos lahat ng kilos ko kabisado yun na. Huhulaan ko, Esmeralda. Sinampal ka o binulawan ka na naman ng asawa mo, no? Huwag kang tatanggi. Halata sa itsura mo, Esmeralda. Ines na bungad sa akin ni Jade. Pansin niya na palagi ito dahil kahit itago ko, nalalaman niya pa rin. Ika nga niya, hindi na ako palaging nakangiti tulad noon. Apat na buwan na rin mula na matapos ang kasal namin ni Liam. At ang apat na buwan na yon, hindi pa kami nakapag-usap ng maayos dalawa. Palagi niya ako iniiwasan at itinataboy tuwing susubukan kong kausapin siya. Palagi niya akong iniiwasan. Di ko tuloy maiwasang malungkot dahil ang layo na ng Liam na kilala ko ngayon kumpara sa noon. Hindi niya ako sinasaktan, Jade, okay? May mga iniisip lang ako kaya wala ako sa mood ngayong araw. Isa pa, malapit ng exam kaya mag-focus ka sa reviewer mo at hindi sa akin. Masungit kong tugon sa kaibigan para di na ako kulitin pa. Inirapan niya ako. Okay, Esmeralda. Concern lang naman ako sa'yo. Ano mo bang di ko napapansin ng mga pagbabago sa'yo? Kaibigan mo ako kaya kilala kita. Kaya sana magsabi ka dahil tutulungan naman kita. May ines at galit sa boses niyang sabi bago ko iniwan mag-isa sa kantina ng university. Pwede kong sabihin na sinasaktan niya ako ng asawa ko pero ayokong gawin. Bakit?
Ayoko masira siya sa mata ng mga kaibigan namin. Dahil nangako ko, nang ikasal kami, nanda akong gawin ang lahat para sa kanya. Naging pag-usap-usapan ang kasal namin dalawa ni Liam dahil ang isang kagayang babae ko raw pala ang babagsakan na nag-iisang anak nila Mr. and Mrs. Salvador. Bagay na hindi inaasahan ng marami dahil nagmula nga raw ito sa isang kilalang pamilya. Matapos ang huli kong klase, kagad akong umuwi dahil kailangan ko pang maghanda ng hapunan para kay Liam. Kung wala kasi siyang aabutan sa hapag, malilintika na naman ako sa kanya. Nang ikasal kaming dalawa, nag-iba ang mundo ko dahil kahit nga hindi ko kilalang tao, tinatanong ako kung bakit tinali ko raw nung maaga si Liam, gayong nagsasaya lang daw dapat to sa buhay. Palaging tungkol na lang sa kanya ang madalas kong narinig. Ang sabi pa nila malas daw si Liam dahil maaga na nga nag-asawa sa isang mahirap at walang class na babae pa napunta. Tungkol naman sa akin, puro sisi at akusa ng kung ano-anong sinasabi, kaya ang sakit lang sa pakiramdam na walang nakaisip na baka nasasaktan din ako. Ayaw ko na muna sanang dalhin ang apelido ng pamilya nila habang nag-aaral pa ako dahil hanggat maaari, gusto kong makagraduate ng apelido ng aking amang gamit ko at ang dala ko kahit pa hindi ko to kilala. Kaya lang sobrang kinagalit sa akin ni Liam nang sabihin ko yun sa kanya. Kaya wala akong choice kundi idikit sa pangalan ko ang Salvador. Pasado 6:00 na ako ng gabi nakauwi sa bahay dahil sa traffic. Kaya laking gulat ko nang madatnan ko si Liam na nagkakape at nakaupo sa sofa. Magkakrus ang kanyang mga binti. Masama ang tingin sa akin. Hi Liam, ang aga mo ah. Nakangiti kong bati bilang bungad sa kanya. Nasanay akong batiin siya na nakangiti tuwing umuwi siya sa bahay. Kahit pang totoo, natakot na ako sa kanya dahil sigurado akong sasaktan na naman niya ako. You're late. Shit. Galit niyang sad matapos ilapag ang tasa ng kape sa side table katabi ng sofa. Traffic lang, Liam. Maiksi kong tugon, sabay akmang lalakad na sana patungo sa kusina nang bigla niya akong hinigit sa braso tsaka mabilis sinapo ang buong mukha. Sumasagot ka na naman, Esmeralda. Starting tomorrow, you're not allowed to go outside this house. Pasigaw niyang sabi habang sapo-sapo pa rin ang mukha ko. Kahit may iniindang sakit, naglakas daw ba ako magsalita? Hindi yun pwede, Liam. Paano ko papasok sa university? Paano mga dapat kong gawin kung hindi ako lalabas ng bahay? Kalmado kong tanong sa kanya. Kahit sa totoo lang, natatakot na ako. Titigil ka na sa pag-aaral mo, Esmeralda, kaya wag mo kong susubukan. Kapag sinabi kong hindi, makinig ka. Pasigaw niyang saad, bago binitawan ang mukha ko. Liam, malapit ng finals kaya hindi pwede ang sinasabi mo. Tsaka bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Matapang kong sagot habang hinihimas-himas ang mukha. Do not ask me, dahil sa tuwing naalala kong kinasal ako ng maaga at sa babae pang katulad mo, nang gigigil ako. Panira ka ng buhay, alam mo ba ha? Galit niya ring sigaw sa akin bago ko sinampal ng malakas. Dahilan para tumama ang mukha ko sa pader na sinasandalan ko kanina. Ikaw ang sumira sa buhay mo, Liam, hindi ako. At kung may buhay mang nasira dito, buhay ko yun. Dahil dinamay mo ko sa pesteng kapusukan mo. Kaya wag mo akong diktahan sa kung anong dapat kong gawin. Hindi pa ba sapat na palagi mo akong sinasaktan? Hindi ka pa ba kontento na halos patayin mo ko sa bugbog mo, lalo na tuwing umuwi ka ng lasing? Pag-aaral na lang ang meron ako sa buhay, Liam. Kaya pasensya ka na pero hindi pwedeng gusto mo mangyari. Asawa lang kita, kaya hindi mo pa pwedeng kontrolin ang buhay ko. Mahaba at inihingal ko sabi sa kanya. Bagay na hindi ko dapat ginawa dahil lalo niya yung kinagalit. Pwisit kang babae ka? Halika rito. Matapang ka na masyado ngayon, ha? Nagpupuyo sa galit niyang sabi habang hilahila ako sa buhok. Dilala na naman niya ako sa stockroom ng bahay namin kung saan niya ako palaging kinukulong tuwing nagagalit siya at pakakawalan lang sa umaga kapag naalala ako. Tinulak niya ako pagpasok sa loob kaya naman napaupo ako sa sahig. Asawa lang kita sa papel, Esmeralda, at hanggang doon lamang iyon. Matagal ko nang alam na may gusto ka sa akin kaya't sigurado ko. Plinano mong maigi ang lahat ng to. Sabi niya na may mga galit sa notono ng boses habang may nanlilisik na matang nakatingin sa akin. Alam mong may gusto ko sa'yo, pero bakit ginagawa mo to sa akin? Anong kinalaman ang nararamdaman ko para patatuluhin mo ako ng ganito? You ruined everything, Esmeralda. Everything. Kaya't sobra ako nagsisisi at nakilala at naging kaibigan pa kita.
Kung akala mo na may makukuha ka mula sa yaman ko at ng pamilya namin, pwes nagkakamali ka. Hindi mo ba nakita kahit minsan na mahalaga ka sa buhay ko, Liam? Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Tanong ko sa kanya bago niya ako tuluyang ikinulong sa stockroom. Sa pagkakataong to, hindi na muna ako nagmakaawa na wag niya akong ikulong dahil sa totoo lang napapagod na akong kunin ang simpatya niya. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo dahil kahit anong gawin mo, nasusuklam ako sa iyo, Esmeralda. Galit niyang sabi ulit. You are nothing but a trash for me, Esmeralda. Katagang iniwan niya. Kagaya ng dati sa tuwing kinukulong ako ni Liam sa stockroom ng bahay namin, hindi niya ako binibigyan ng pagkain or kahit tubig man lang. Kaya naman wala akong ibang choice kundi magtiis at umiyak tuwing kakalam ng sobrang tiyan ko dahil sa gutom. Alam ko umaga na dahil sa sinag ng araw na tumatama sa maliit na bintana ng silid dahilan para magkaroon ako ng pag-asang makalabas. Ano mang oras kasi aalis na si Liam para pumasok sa university. At hindi nga nagtagal, narinig ko nang tumunog ang kotse niya. Hudyat, naalis na siya ng bahay. Hindi ako makakapayag na hindi pumasok sa university gaya ng gustong mangyari ni Liam. Kaya kahit alam kong bugbog na naman ang aabutin ko sa kanya dahil tatakas at tatakas pa rin ako. Finals week na at isang taon na lang graduate na ako. Kaya hindi ako makapapayag na pati ang pag-aaral ko pipigilan din ni Liam. Kinuha ko ang nakatagong maliit na kutsilyo sa ilalim ng tukador kung saan tinago ko talaga para magamit ko kung sakaling hindi ako palalabas ni Liam. Sakto naman hindi niya ako inayaang lumabas ngayon kaya magagamit ko ng kutsilyo para tungkabe ng lock ng pintuan para nang sa ganon mabuksan ko ang pintuan. Sa una nahirapan akong gawin ang pangtukab sa lock pero sa huli nagawa ko naman. Pagkalabas ko, dali-dali ako umakyat sa kwarto ko para maligo at magbihis. Makapasok at makaabot pa rin sa oras ng exam. Alam kong sa huli ako rin na magdurusa sa gagawin kong pagsaway kay Liam. Pero bahala na, basta ang mahalaga ngayon makapag-take ako ng exam. Kaagad akong pumara ng taxi, nagpahatid sa university. Pero dahil isa ako sa mga malas na nilalang sa mundo, traffic pa nga. Naku ining, mukhang nagmamadali ka, may banggaan sa may kanto. Kung ako sa'yo, sumakay ka na lang sa habal ng motorsiklo dyan. Biglang saad ang driver, habang nakatingin sa akin sa rearview mirror ng sasakyan niya. Ganun po ba? Sige po, baba na lang po ako. Sobrang late na ako para sa exam namin. Aligaga akong tugon sa kanya. Ineng, kung may pinagdaraanan ka sa buhay, huwag kang matakot ay paglaban ang sarili mo. Mag-iingat ka. Dinig ko pang sabi ni manong driver. Pero dahil nagmamadali na ako, di na ako nag-atubili pang intindihin yon. Alam ko hindi ako okay, pero paanong nalaman ni Manong na may pinagdaraanan ako? Hay, baka nagugutom lang ako? Bulong ko sa sarili, tsaka mabilis na naglakad. Awa ng Diyos, nakaabot ako sa pag-take ng exam, dahilan para mabunutan ako ng tinik sa dibdib. Ilang araw at gabi ako nagpuyat sa pagre-review, kaya't nung sabihin ni Liam na hindi ako papasok, sobra akong naging inis na naramdaman ko sa kanya. Hindi po pwedeng mauwi ang lahat ng paghihirap ko sa wala. Nangako ako sa sarili kong magtatapos ako hanggat kaya ko. Pilit kong iniiwasan ang mapanuring tingin sa akin ni Jade. Tingin na kahit iwasan ko ay nakasunod pa rin sa bawat kaloko. Mula nang pinaniwala niyang sariling sinasaktan ako ni Liam, minabuti kong umiwas at tumayo sa kaibigan, kahit palabag yon sa kalooban ko. Ayoko kasing dumating sa puntong kausapin niya talaga si Liam tungkol sa pananakit sa akin. Kahit anong tanggi ang gawin ko sa kaibigan, ayaw niyang maniwala sa sinasabi ko na hindi ako sinasaktan ng asawa ko. Kaya para rin hindi niya ako kulitin, lalo na sa tuwing pumapasok ako na may pasa, umiiwas ako sa kanya hanggat maaari. Hindi ko alam kung bakit umabot sa ganitong lahat. Iniwan ako ni Mama para sa pera. Kinasal sa lalaki matagal ko ng gusto, pero pagdurusa nakuha ako sa dulo. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Sa loob lang ng 2 buwan, ang dami nang nagbago. Lalo na ang Liam na kilala ko na ngayon hindi ko na matandaan kung siya pa ba talaga ang nakilala ko noon sa ngayon. Malapit na ako magduda sa kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa taong pinaniniwalaan kong mahal ko. Naputol ang pag-iisip ko habang nakaupo mag-isa sa kantin na makita kong papalapit sa akin si Liam habang may nanlilisik na mga matang nakatingin sa akin. Gusto kong tumayo na at umalis para makaiwas sa kanya pero hindi ko alam kung paano dahil tingin pa lang niya alam ko na kung ano ang mangyayari.
Sasaktan na naman niya ako at itinago ko ang kabang nararamdaman sa pamamagitan ng pagbabasa kunwari sa librong hawak tsaka umaktong hindi ko napapansin sa Liam. Pero sadyang malas talaga dahil kakaumpis ako pa lamang sa ginagawa ko, nakalapit na si Liam sa lamesa ko. Esmeralda, galit niyang tawag sa pangalan ko. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin ko sa kanya at kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya habang nakangiti sa harapan ng iba. Hindi na ako magtataka na nakangiti siya habang may masamang tingin pinupukol sa akin dahil ang isang Liam Salvador ay isang public figure na kailanman hindi gugustuhin na madungisan ang pangalan lalo pa ng kanyang mga magulang. Kaya nga ginamit ako at pinaikot sa mga pangako na bandang huli ang lahat na may napako. Liam? Kabado akong sabi rin sa pangalan niya. How did you escape? Sinusuway mo ba talaga ako? Galit niyang sabi sabay akbay kunwari sa akin. Bagay na hindi naman niya ginagawa mula pa man noon. Mula kasi na-exhale kami at naging mag-asawa, dumistansya siya mula sa akin. Isa pang dahilan para pag-usapan ako ng mga kapwa ko estudyante. Nang dahil sa akbay niya, mas lalo pa nga akong kinabahan dahil ramdam ko ang bigat ng braso niya mula sa balikat ko. Found you, Esmeralda. Biglang sabat ni Jade na kakarating lang sa lamesa kung saan kami. Nakapwesto ni Liam. Liam, iramin ko muna yung asawa mo. May kailangan ng kaming pag-usapang dalawa. Nakangiting sabi muna ni Jade kahit pa bakas ang kaba sa mga mata niya. Alam kong dahilan niya lamang iyon para pakawalan ako ni Liam dahil alam niyang hindi ako komportable dito. I am sorry, Jade, but we need to go. Pwede naman siguro sa ibang araw pag-usapan ninyo. Right, Esmeralda? Tugon niya sa kaibigan ko, sabay baling ng tingin sa akin. Ah, oo, Jade. Sa susunod na lang. Pagsang-ayon ko, pero hindi na nagduda pa si Jade. Agad na nagpaalam si Jade kahit pa nga halata na hindi siya kumbinsido sa sinagot ko. Hindi ililing ko sana, mas nagtagal pa siya sa lamesa namin o kaya mas kinulit pa si Liam dahil saktong pag-alas na Jade mula sa ilalim ng lamesa ay inapakan ni Liam ang paa ko sabay bulong sa akin. Follow me on my car and don't you dare cry in front of many people, Esmeralda. Huwag mong sasagarin ang pasensya ko. Galit niyang sabi sa mahinang boses. Tsaka ako hinila pa tayo. Takot man ako dahil saksaktan niya akong muli. Wala akong laging pagpipilian. Sumunod pa rin ako sa kanya sa parking lot ng university kung saan nakaparada ang kotse niya. Pwede akong umalis at lumayo kay Liam. Kaya lang umaasa ako na baka sakali na maalala niya ako sino ako at ano kami dati na baka sakaling magkaroon din ako ng puwang sa puso niya. Pagkasakay ko pa lang sa kotse niya, hindi na ako gulat na naroon siya at mas hindi ako nagulat na kagad bumalatay sa magkabilang pisngi ko ang malakas niyang sampal. Halos manhid ang mukha ko at tila nalasahan ko ang dugo sa gilid ng labi ko pero sinikap kong umakto na wala lang sa akin ang ginawa niya. Sinabi ko sa iyo, huwag mo akong susubukan, Esmeralda, kaya magdusa ka sa gagawin ko sa iyo. Nang makarating kami ng bahay, agad bumaba ng kotse si Liam pagkaparada niya ng kotse niya at basta na nga lang akong hinila sa buhok hanggang sa makapasok kami sa loob ng bahay. Liam, nasasaktan ako. Ano ba? Naiiyak kong sabi pero wala siyang pakialam. I told you not to go to school pero ginawa mo pa rin at talaga may lakas ka pa na loob magpakita sa akin? Galit na galit niyang sabi tsaka ako tinulak dahilan para masubsob ako sa coffee table. Finals na, Liam. At alam mo yan, hindi po pwedeng masayang lang mga pinaghirapan ko. Puro ng tapang kong sagot sa kanya. Hindi ka na dapat nag-aaral, Esmeralda. Isa pa asawa na kita, kaya dapat sinusunod mo ang mga gusto ko. Galit niya sabay hila sa buhok ko. Sinusunod naman kita, Liam, ah. Pinagsisilbihan pa nga kita. Sabi ko, dahilan para mas sabunutan niya pa ako. Nasasaktan ako, Liam. Ano ba? Bakit mo ba ako ginaganito? Wala naman akong ginagawang mali sa'yo ah. Hindi ko na napigilan pa ang umiyak. Kahit ano pang pilit ko. Naalisin ang kamay niya mula sa pagkakahawak sa buhok ko ay hindi ko yon magawa dahil bukod sa matangkad siya, di hamak na mas malakas siya sa akin. Ilahilan niya ako paakit sa kwarto niya. Wala kang ginawa, Esmeralda. Sigurado ka? Baka nakakalimutan mo
nang dahil sa iyo nasira ang buhay ko. Sigaw niya, sabay tulak ulit sa akin, nang tuluyan niyang bitawan ang buhok ko. Nang makarating kami sa kwarto niya, bagay na pinagtataka ko. Dahil mula nang tumira kami na magkasama, ay ayaw na ayaw niyang pumapasok ako sa kwarto niya. Hindi ko sinira ang buhay mo, Liam. Ang mga magulang mo ay may gustong ikasal ka na maaga. Pasigaw kong sagot sa kanya, dahilan para pigain niya ang buong mukha ko gamit ang palad niya at hilain muli ang buhok ko. Hindi ako naniniwala sa iyo, Esmeralda, dahil sigurado ako, ikaw ang pumilit sa kanilang ikasal sa akin. In the first place of all the women I know, bakit sa iyo nila ako ipinakasal? Wala ka namang kwentang babae? Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka, kaya huwag mong sasabihin na sila mommy at daddy ang may gusto na ikaw maging asawa ko. Mahaba niyang sabi, sabay ngod-ngod naman ang mukha ko sa kama. Hindi na talaga ikaw ang Liam na kilala ko noon. Dahil sa pagkakatanda ko, yung Liam na nakilala ko sa waiting shed, mabait at mukhang hindi kayang manakit ng babae. Pero ngayon, halos hindi ko na maalala kung kailan mo ako hindi sinaktan. Ang Liam ngayon na nakikita ko, isang malupit na demonyo. Hindi ko alam kung paano nasabi ko pa iyon kay Liam. Kahit takot at takot ako sa pwede niyang gawin sa akin. Hindi ko rin alam kung saan ako humugot ang lakas ng loob para lumaban sa kanya ngayon. Basta ang alam ko lang, napapagod din pala akong manahimik at magtiis dahil hindi sa lahat ng oras matapang ako. Nagtataka rin ako kung bakit akong pinakasal sa'yo at ang asawa mo ngayon. Simple lang, Liam. Ako ang asawa mo kasi pinili kong mahalin ka dahil yon ang nararamdaman ko. Bagay na hindi nilang sana dahil nagsisinako na sobra ngayon. Kasi yung Liam na nagustuhan at minahal ko noon ay isa na sa demonyo sa mga mata ko. Ask your own mother why we are in this situation. At kapag nakakuha ka ng sagot mula sa kanya, tsaka masabihin akong sumira sa buhay mo. Matapang kong sabi, kahit na nga ang totoo, kinakabahan ako. Akmang lalabas na sana ako ng kwarto niya nang marahas niya akong hinila sa damit at tinulak ulit sa kama. Bagay na kinakabog pang lalo ng dibdib ko. Dahil pakiramdam ko ay may iba siyang gagawin sa akin bukod sa saktan ako ng pisikal. Demonyo pala ha? Pwes ipapakita ko sa iyo ang tunay na demonyo. Galit na galit pa rin yung sabi, sabay hawak sa dalawang kamay ko. Matapos akong ihiga palapit sa kama. Liam, ano ba? Itigil mo na to. Naiiyak kong sigaw. Demonyo ako, di ba? Ngayon magdusa ka. Saan niya ulit sabay halit, halik ng pilit sa leeg ko. Naguunahan ng pumatak ang mga luha ko at halos wala nang ang boses na lumalabas sa bibig ko. Habang nakikiusap kay Liam na itigil na ang ginagawa niya. Kahit anong pamiglas pa ang gawin ko, hindi ako pakawala sa kapit ni Liam. Liam, tama na. Itigil mo na. Nakikiusap ako sa'yo. Please. Utal kong sabi, hawa walang humpay na lumuluha. Hinahalikan niya ako mula sa leeg, pababa sa dibdib ko, kung saan naramdam ko ang bawat sakit dahil sa diin at dahas sa bawat pagkilos niya. Tila paos na ang boses ko habang nagmamakaawa sa kanya. I won't stop, Esmeralda. Dahil ipapalasap ko sa'yo kung anong kayang gawin ng isang demonyong sinasabi mo. Sabi niya habang nakangisi at unti-unting bumababa ang tingin sa dibdib ko. I am, please, Liam. Umiiyak ko pa rin pakiusap. Pero sa halip niyang tumigil siya, sinampal na lang ako ng malakas bago tuluyang punitin ang suot kong maxi dress. Huwag, Liam. Parang awa mo na. Pakiusap ko ulit habang nagpupumiglas pa rin. Pero masyado siyang bingi at kinain ng galit sa akin dahil kahit anong kapakiusap ko, hindi siya tumigil. Ginawa niya ako naman ang gusto niyang gawin sa akin at sa katawan ko na hindi ko inaasahan at naisip kailanman na magagawa niya sa akin. Nakuha nga niya ang pinakaingatan ko bilang isang babae. Ginalaw niya ako kahit ano pang pakiusap ko na wag. At dahil doon, tuloy na siyang naging demonyo sa paningin ko. Umiiyak lamang ako habang patuloy siya sa ginagawa sa ibabaw ko. Umaasang tumigil siya at humingi ng tawad dahil ginawa niyang bagay na hindi ko inaasahan na magagawa niya. Pakiramdam ko tuloy bigla ang dumi-dumi kong babae. Galit ako sa kanya pero hindi ko alam kung bakit sinasabi ng puso kong hintay magbago si Liam na magtiis. Total ay mahal ko naman siya. Ganito ba ang ibig sabihin ng pagmamahal? Kailangan masaktan ng paulit-ulit bago mahalin. Eh kung ganun, masyado pala talagang masakit ang magmahal. Nang makaraos siya, kagad siyang umalis ng kama at tumingin sa akin habang natatawa.
I did not know that you were a virgin. Akala ko kasi pinagsawaan ka na ng marami. Sambit niya, sabay suot na muli ng pantalon niya. Iniwan niya akong hubot-hubad sa kama habang siya nakatayo lang at tumatawang nakatingin sa akin. Kaya naman pilit kong iniaabot ang kumot at binalot sa hubad kong katawan nang may mumunting hikbing pinipigilan. Sa pagkakataong to, magkukunwari o magsisinungaling muna ulit ako sa sarili ko. Paniniwalaan kong sarili kong ginawa namin yon nang naaayon sa gusto at desisyon namin dalawa. Ginawa namin yon dahil mahal namin na isa't isa para nang sa ganun mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. I never thought that Liam will hurt me so bad. Hindi ko naisip na kaya niya pala talagang gawin sa akin ng ganun. Ang hirap-hirap namang magmahal. Nang tuloy na siyang lumabas ng kwarto, tsaka lang ako humagulgol ng iyak habang yakap-yakap ang sarili sa ilan mang kumot. Ayoko na, sambit ko sa sarili ko. Pero kahit anong pag-ayaw ko, alam ko, mahihirapan akong umalis dahil hindi ko alam kung bakit masyado kong mahal si Liam. Hindi ko tuloy maiwasan na maisip kung alam niya ang totoo. Magiging ganito pa rin kaya ang trato niya sa akin? O baka sakaling sa mga panahon na to, kahit paano'y masaya kami. Sana alam niya na lang niya para hindi ako nahihirapan at nasasaktan. Kinabukasan, matapos na may mangyari sa aming dalawa ni Liam, hindi ako makabangon. Bukod kasi sa masasakit kong pagkababae, masakit din ang leeg at pisngi ko dahil sa pagsakal at pagsampal niya sa akin. Nangihina man, sinikap ko pa rin bumangon para maligo nang sa ganon, marinis ko na ang sarili ko. Kagabi kasi, basta na lang akong bumagsak ng higa sa kama nang makabalik ng sarili kong kwarto matapos umiyak sa kama ni Liam. Di ko nagawang kumain ng hapunan at dinisan ang sarili ko. Dama ko ang sakit sa buong katawan ko, bagay na alam kong kapag ininuman ko ng pain reliever ay mawawala o kaya ay mababawasan ang sakit. Pero ang sakit na meron sa puso at isip ko hindi na mawawala dahil kahit anong gawin ko, nakaukit na sa pagkatao ko ang malungkot at masalimuot na buhay. Kahit pa nanghihina ang katawan ko, sinikap kong bumaba sa kusina para maganda ng pagkain for Liam. Pero bago pa ako tuloy ang makababa, tanaw ko na siyang nakaupo sa high chair ng kusina habang sumisimsim ng kape. Nakaramdam ako ng kaba nang biglaan siyang lumingon sa gawi ko, pero sinikap kong hindi yon mahalata. Good morning, Liam. Nakangiti kong bati sa kanya nang tuluyan na ako makababa, pero tanging pag-ismid lang niya. Tanaw ko siya nakaupo sa high chair habang sumisimsim ng kape. Nakaramdam ako ng kaba nang biglaan siyang lumingon sa gawi ko, pero sinikap kong hindi yon mahalata. Good morning, Liam. Nakangiti kong bati nang tuluyan na ako makababa, pero tayong pag-ismid lang niya nakuha kong tugon. Sanay na akong di niya ako pinapansin lalo tuwing umaga, pero wala ba siyang maalala o maski pakialam tungkol sa nangyari sa amin kagabi? Kinuha niya ang bagay na dapat binigay ko ng kusang loob sa kanya. Ganoon ba siya kagalit ng sobra para gawin niyo ng walang pahintulot ko? Kagabi pa man, umaasa na akong baka sakali na kapag gumising ako ngayong umaga, may magbago sa trato niya sa akin. Kasi nga, diba, nakuha niya yung virginity ko at ayon kasi sa mga nababasa kong libro, mas mamahalin ka raw ng lalaki o hindi kaya mamahalin ka niya kapag binigay ng bagay na yon. Pero sa lagay ko, mukhang imposible. Para sa akin, di rin naman dapat yun na maging batayan para lang mahalin at mas mahalin na isang lalaki ang babae. Sadyang nasa tao lang talaga ang problema. Kagaya ni Liam na kahit anong gawin ko, hindi ako matatanggap at mapapatawad dahil sa pinaniniwalaan niyang sinira akong buhay niya. Nagluto ako ng almusal habang si Liam naman abala sa pagbabasa sa laptop niya. Hindi ko tuloy maiwasang makintal ng kuriosidad kaya't sandali akong tumingin sa laptop niya para makibasa sa mga ginagawa niya. Nakita ko nasa website siya ng isang airline kung saan nag-book siya ng flight papuntang Italy. Di ko tuloy naiwasan mapakunot ng noo at dapat tanong bigla sa kanya. Anong gagawin mo sa Italy, Liam? Biglaan kong tanong sa kanya habang sa laptop pa rin niya ang tingin ko. None of your business, Esmeralda. Stop asking me about my personal errands. Asawa lang kita sa papel kaya huwag kang manghimasok sa mga ginagawa ko. Galit niyang tugon sa maikling tanong ko. Nagtanongan lang ako, Liam. Hindi naman ako nangingialam. Saad kong muli bago siya tinalikuran, pero bago pa ako makalayo kung saan siya nakaupo, hinila niya ang buhok ko dahilan para mapaigik ako sa sobrang pagkabigla, dulot na malakas niyang hatak sa buhok ko. Ayoko sa lahat yung nagtatanong ka sa mga ginagawa ko, at pinaka nagpapainit ang ulo ko, Esmeralda, yung hilig-hilig mong sumagot sa akin.
Basura talaga ugali mo kahit kailan. Manang-mana ka sa nanay mong malandi. Galit na galit niyang sabi, sabay hatak ng malakas sa buhok ko. Nasasaktan ako, Liam. Huwag mong idamay si mama sa away nating dalawa. Wala siyang ginawang mali sa'yo. Pasigaw ko rin tugon sa kanya. Nasasaktan man ako. Pinilit ko makapagsalita laban sa sinabi ni Liam tungkol kay mama. Marami mang nagagawang pagkakamali sa akin na sarili kong ina at kahit kailanman hindi niya pinaramdam ang pagmamahal na hinahanap ko mula sa isang ina. Pero di ibig sabihin nun hahayaan kong maliit din siya na ibang tao kahit pa si Liam yun. Wala akong ideya kung saan nakuha ni Liam ang sinabi niyang yun. Pero mahalaga kahit paano, pinagtanggol ko si mama. Ang sabihin mo, katulad ka lang din ng mama mo, Esmeralda. Malandi at mukhang pera. Hindi ba kaya nga siya nagpakalayo-layo kasi binayaran siya ni mami para lumayo dahil naging kabit siya ng tito ko? Natatawang saad muli ni Liam habang nababakas pa rin ang galit sa mga mata. Nag-uumpisa ng mamuo ang luha sa mga mata ko dahil sa gulat na naramdaman sa sinabi ni Liam tungkol kay mama. Hindi ko alam at wala akong alam tungkol sa bagay na yon. Dalang tanging alam ko lang, lumayo si mama matapos bayaran ni Attorney Andrea nang pumayag na magpakasal ako. Hindi yon totoo, Liam. Hindi. Bitawan mo ako kasi nasasaktan ako. Galit kong sigaw habang pilit na nagpupumiglas mula sa mahigpit na pagkakayakap. Niya sa buhok ko. Gulat ka ba, Esmeralda? Well, truth hurts. Kaya hindi na ako magtataka kung isang araw, may lalaki ka na rin. Pero bago yun mangyari, ipapakita ko muna sa'yo ang itsura ng impyerno. Ang sama na talaga ng ugali mo, Liam. Ang sama-sama ng ugali mo. Sigaw ko sa kanya dahil di ko na napigil pa ang sarili ko na lumaban. Umagang-umaga, nag-aaway na naman kaming dalawa. At halos araw-araw humihiling ako na sana siya mismo makaramdam ng pagod sa sitwasyon naming dalawa. Bukod sa ikinasal ako sa kanya, gusto kong malaman kung bakit higit pa sa galit ang meron siya para sa akin. Ang hirap magmahal. Masyado nakakabulag at nakakasilaw. Kaya eto tandito ako sa isang sitwasyon na kahit pa magsisi ako ay huli na. Dahil din naman sa iyo naging masama ang ugali ko. Huwag kang mag-alala. Sa iyo lang ako masama. Sambit niya habang hawak na marin ang buong mukha ko, sabay sampal ng malakas sa akin. Magbihis ka ng maayos mamaya dahil pupunta tayo kay na mommy. Subukan mo magsumbong at hindi lang yan ang aabutin mo. Dugtong niya pang muli bago ko tuluyang iniwan sa kusina. Tanging pagluha na lamang ang nagawa ko bukod sa masakit ang aking katawan. Kulang ang kakayahan ko para lumaban sa asawa ko at masabi sa kanyang totoo na dapat ay umpisa pa lamang. Sinabi ko na dapat. Nang sumapit ang gabi kahit ayoko umalis ng bahay, nagayos at taghanda pa rin ako. Talula naman ako magagawa. Sasaktan lang ako ni Liam kapag sinabi kong ayokong umalis at sumama sa kanya. Nagsuot ako ng black high-waist pants, brown na fitted blouse sa pinatungan ko ng brown sweatshirt, tsaka ko lang ipinare sa puti kong Converse. Mahabang suot ko at pati ang makeup na nilagay sa mukha ay makapal, bagay na hindi ko naman talaga ginagawa noon. Nasanay na lang akong gawin yon tuwing umaalis lalo na kung kasama si Liam at sa bahay ng mga magulang niyang punta dahil ayaw niyang makita ang iba pang mga pasako na siya mismo ang may gawa. Mahabang damit at makapal na makeup ang naging palakip ko sa mga pasang di na mabilang sa katawan ko. Nakakalungkot isipin na sa loob ng apat na buwang pagkasama namin ni Liam, halos di ko na makilala ang sarili ko dahil sa pagbabagong hindi ko inaasahan. Hindi ako kagandahan, pero para sa akin, sapat na ang itsurang meron ako para matawag na maganda. Singkit ang mata ko na may konting tangos ng ilong, maputing kutis at mahabang buhok na kahit paano'y naging dahilan din para magustuhan ako na ibang kaklase ko noon sa high school. Ngayon, hindi ko maipaliwanag ultimo sa sarili ko kung bakit ang dating ako hindi ko na maaninag tuwing aharap ako ng salamin para tingnan ang sarili ko. Wala ako naging kibo. Nang umalis kami sa bahay namin hanggang makarating kami sa bahay ng mga magulang ni Liam. Tanging sasahig lang din ang toon ng mga tingin ko dahil sa totoo lang, ayoko nagpupunta kami sa bahay na ito. Kung sa bahay namin, ni Liam ay pakiramdam na nakakulong ako, dito sa bahay ng mga magulang niya pakiramdam ko, sinasakal ako, lalo na tuwing nasa paligid ako ng pamilya ni Liam. Let me remind you, Esmeralda, huwag kang magkamaling magsumbong dahil kung hindi, tatamaan ka talaga sa akin.
Mahina ngunit may diin niyang sabi dahil tanaw kong papalapit ng daddy niya sa living room kung saan namin sila hinihintay. Wala akong ideya kung bakit kami nandito dahil kahit naman magtanong ako sa asawa ko, wala naman akong mapapala. Sisigawan niya lang ako na may kasamang sampal, tadyak at sabunot. Magsumbong man ako o hindi, palagi mo naman akong sinasaktan, Liam. Walang buhay kong tugon sa kanya sa mahina kong boses. Alam ko narinig niyang sinabi ko dahil pansin ko ang paggalaw ng panga niya. Pero bago pa man siya makapag-react muli, nasa harapan na namin ang daddy niya. Dad, masayang bati ni Liam. I am glad to see both of you. So, how is married life? Masayang bati sa amin ang daddy niya, sabay yakap kay Liam. Nang akmang ako na sanang yayakapin niya, agad akong umiwas. Hindi ko alam kung bakit, basta ang pakiramdam ko. Ayoko madikit ang daddy ni Liam sa akin dahil kagaya kay Tio Kaloy, pakiramdam ko hindi siya gagawa ng tama. Iha, what's wrong? Kunot doong tingin niya sa akin, dahilan para akbayan ako ni Liam at pigilan na madiin ang braso ko. Umayos ka, sasamain ka sa akin. Inis niyang bulong sabay halikunwari sa gilid ng ulo ko. Medyo masama ang pakiramdam ni Esmeralda dad, but she's okay. Don't worry. Dugtong pang muli ni Liam. Are you alright, iha? Nag-aalala lang tarong ng daddy niya habang nakatingin sa akin na seryoso. Ayos lang po ako, dad. Magandang gabi po. Utal kong sabi sabay tuon muli ng tingin sa sahig. Mom! Dinig kong sabi ni Liam dahilan para mapaangat ako ng tingin. At saktong nakita kong papalapit ang mommy niya sa gawin namin na mukhang kagagaling lang sa kusina. Nakaramdam ako ng inis na makita ko ang ginang dahil tuwing nakikita ko siyang nakangiti at mukhang masaya, naalala ko kung paano niya ako pinilit at binantaan sakaling di ko gagawin ang mga gusto niya. Lalong-lalo na tuwing naaalala ko siyang dahilan kung bakit tuluyan akong iniwan ni mama. Pagkakataon ko na sana to para makausap siya pero hindi ko alam kung paano. Bukod sa ngayon ko lang ulit siya nakita, mula nung ikasal kami ni Liam, alam ko iniiwasan niya ako. Buong oras ng pagkain namin hindi ako kumikibo at nagsasalita lang kapag tinatanong ako. Hindi rin naman ako hinayaan Liam na magsalita. By the way, Mom, dinig ko ang sambit ni Liam, sabay piga sa kamay kong nakapatong sa lamesa. I am going to Italy next week with Valerie and I will be leaving Esmeralda here. Pagpapaalam ni Liam sa ina, bagay na kinagulat ko. Iiwan niya ako sa bahay ng mga magulang niya nang di hinihingi ang permiso ko at pupunta ng Italy kasama si Valerie na schoolmate namin at kilalang may gusto sa kanya? Si Valerie? Bakit kasama mo si Valerie? May inis na tono kong tanong sa kanya. Pero hindi niya sinagot bagkos tinuon ang tingin sa ama. It's okay, Dad, right? I just need to accompany her as a treat. Dugdong pang muli ni Liam at di pinansin ang sinabi ko. Akmang sasagot sana ang daddy ni Liam pero sumabat ako sa usapan. Iiwan mo ako sa bahay ng mga magulang mo para samahan ng ibang babae, Liam? Napakalawang respeto mo naman yata sa akin. Pagkatapos ano, kapag na-issue na naman ang pangalan mo at ang pamilya ninyo dahil sa kagagawan mo, ako na naman ang aayos sa taharap sa media para sabihin na wala lang yon? Nasinamahan mo lang ang isang kaibigan tapos akong asawa mo, ayos lang sa akin kasi may tiwala ako. Ganun ba? Galit kong sa adal, hindi ko napigilan ang sarili kong magsalita. Hindi pwedeng palagi ako manahimik at magsawalang kibo dahil kung ganun ang gagawin ko, mauubos ako at walang matitira sa akin maski ang respeto sa sarili ko. That's enough, Esmeralda. Sigaw ng mommy niya sa akin sabay bagsak na nilapag ang mga kubyertos na hawak niya. Don't you dare talk to my son like that in front of me. Malakas na sigaw niya sa akin sabay duro. Maiiwan ka rito habang nasa Italy sa Liam. Tapos ang usapan. Galit na saad muli ng mommy ni Liam habang masama pa rin ang itingin sa akin. Agad kaming umuwi sa bahay matapos kumain dahil sa nangyaring sagutan kanina. At habang nasa biyahe kami, ramdam ko ang sobrang galit ni Liam dahilan para magmaneho siya na sobrang bilis. Na makarating kami sa bahay, ay agad niya akong sinampal ng dalawang beses bago isinaldak ng malakas sa pintuan dahilan para tumama ang likod ko sa doorknob. At mapayak ako na sobra dahil sa sakit. Liam, tama na. Parang awa mo na. Nasasaktan ako, please. Tama na. Utal-utal at umiiyak ko ng pakiusap sa kanya, pero tila babingi siya sa iyak at mga pakiusap ko dahil pakaladkad niya akong hinila paket sa kwarto ko. Hanggang sa itulak niya ako pahiga sa kama.
How dare you talk to me like that, ha? At talagang sarap pa ng mga magulang ko, Esmeralda. Sabi ko naman sa'yo, magtinu ka kung ayaw mo makatikim na sobra sa'kin. Pero bubita ka at hindi nakikinig. Pwes magsisi ka ngayon kasi gustong gusto mo naman na nasasaktan talaga. Galit na galit niyang sabi. Tsaka ako mabilis pinatungan at mabilis sinalikan sa leeg ng sapilitan. Wala akong lakas para sumigaw at magmakaawa sa kanya para itigil ang ginagawa niya. Wala rin ako sapat na lakas para labanan siya. Kaya tayong pag-iyak na lamang ng malakas ang nagawa ko hanggang sa makarao siya sa ibabaw ko. Malapit na ako maubos dahil kay Liam. At higit sa lahat, kahit ayoko'y wala akong magagawa. Kasi sa totoo lang, malapit na akong mapagod na mahalin siya at umasa na baka magbago ang trato niya sa kagaya ko. Sino ba naman kasi ako para mahalin ng isang Liam Salvador? I am just his wife whom he believed that ruined his life. Labag sa loob ko, lahat ng kaganapang nangyari ngayon sa buhay ko at pilit ko mang tutulan ng lahat ng iyon, wala akong magagawa. Dahil kahit isa sa mga taong nakapaligid sa akin, wala nakakalam tungkol sa paghihirap na nararanasan ko. Sana pala, sinabi ko na kay Jade ang lahat noong simula pa lang para may sasagip sa aking kaibigan. Natuloy sa Italy si Liam, kasama si Valerie, kagaya ng plano niya. Masakit sa akin na kaya niya akong iwan at balawarin ang asawa ko para sa ibang babae pero wala akong magagawa. Asawa lang ako sa batas at papel at hanggang doon lang katayuan ko para kay Liam. Sa kapirasang papel lang nakasaad na akin siya, pero ang totoo, pag-aari ng iba ang puso ni Liam. Ayoko sa bahay ng magulang ni Liam. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga, pero wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi ang piliting manatili, dahil kung hindi, bugbog na naman ang aabutin ko. Oras na umuwi si Liam. Isang linggo, si Liam sa Italy kahit isang linggo rin akong mananatili sa bahay ng mga magulang niya. Sa apat na araw ng aking pananatili, gusto ko nang umuwi. Bukod kasi sa hindi naman ako komportable sa paligid, hindi rin ako kampante sa presensya ng daddy ni Liam. Hindi ko alam kung bakit pero isa lamang ang sigurado ko. Pareha sila ni Tio Caloy na may masamang pakay sa akin. Mapanghusgaman ko ituturing pero yon ang nararamdaman ko. Kahit gusto kong umalis sa bahay ng mga Salvador, wala akong magagawa dahil binilin din ni Liam na huwag akong hahayang makalabas. Wala akong ginagawang mali, pero hindi ko alam kung bakit ginagawa akong preso ng asawa ko. Kung may kakayahan lang sana akong bumalik sa nakaraan, pipiliin kong makabalik na lang sa dati kong buhay. Kung saan kahit madalas akong murahin at sakta ni mama, nagagawa ko pa rin ngumiti at lumaban sa araw-araw. Mag-isa akong kumain ng hapunan, kaya pinili kong sa kusina lang maupo at kumain ng tahimik. Total naman, wala akong ibang kasabay sa malaking dining table. Gusto kong pagsilbihan ng mga kasambahay pero pinigilan ko sila dahil kaya ko naman ang sarili ko at hindi na dapat pang iaasa sa kanila ang kung ano man ang kailangan ko. Habang kumakain, abala ako sa pag-scroll sa isang social media account ko nang biglang nakita ko isang post mula kay Valerie. Picture nila yon ni Liam habang magkayakap at kapwa nakangiti sa harap ng camera. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko. Dahil nasasaktan akong makitang masaya si Liam kasama ng iba. Nag-uumpisang mamuo ang luha sa mga mata ko dahil kahit nasasaktan ako, patuloy pa rin akong tinitingnan ng iba pa nilang pictures. Hindi na ako magtataka kung magkaroon ng issue si Liam dahil sa mga pictures nilang magkasama ni Valerie. At nasisiguro ko, ako na naman ang gagawing panangga ng mommy niya para linisin at ayusin ang eskandalong maidudurot ni Liam sa pamilya nila. Hirap na akong gumising araw-araw dahil sa totoo lang nawawalan na ako ng pag-asa na magiging maayos pang lahat. Wala lang talaga akong choice dahil nangako ko sa sarili ko. Hanggat kaya kong gawin para kay Liam, gagawin ko. Isa pa, siya lang din ang meron ako. Tuluyan ang umagos ang luha na kanina ko pang pinipigilan dahil kasunod ng post ni Valerie ay ang kay Liam naman ang nakita ko. Yakap ito sa bewang at nakahalik sa pisngi ni Valerie. Ang pinakamasakit pa ay ang caption sa post, "I love you my angel." Dahilan para mapahagulol ako ng iyak habang mag-isang kumakain sa kusina. Akala ko, ayaw niya kay Valerie kaya kahit anong magkaibigan pa lang ang turingan namin sa isa't isa ay hindi ako nagselos. Kasi sabi niya ayaw niya sa babaeng puro makeup at arte lang ang alam gawin sa buhay. Pero akala ko lang pala yun
dahil simula ngayon malinaw na sa akin na mahal niya si Valerie. Ang sakit-sakit sa pakiramdam na ako ang palaging kasama ng asawa ko pero hindi niya ako magawang mahalin. Mabuti naman akong tao, pero bakit di ako makita ng asawa ko bilang ako na nagmamahal ng totoo sa kanya? Umaasa akong kasama si Liam, matutupad ang isang buo at masayang pamilyang pangarap ko. Pero mukhang imposible na talaga dahil hindi niya talaga ako kayang mahalin. Iba ang mahal niya at hindi ako yon. Why are you crying, Iha? May problema ba? Dinig kong tanong ng isang lalaki na sa pagkakatanda ko, base sa boses niya ay daddy ni Liam. Bigla tuloy akong napatayo ng tuwid mula sa pagkakaupo at mabilis pinahid ang luha sa mata at bisngi ko. Wala po. Utal kong tugon habang nakayoko. Halos hindi naman kami nagkikita ng daddy at mommy ni Liam dahil kapato mga abala sa kani-kaniyang trabaho. Pero para nakapagtataka lang, ngayong araw, dahil alas 8 pa lang ng gabi, narito na si Mr. Salvador at tila bakas ang galak sa mga labi. Bagay na naging dahilan ng pagiging hindi ko komportable, lalo na sa presensya niya. You were crying when I came here. Tapos wala lang? Tell me, Esmeralda, do you have a problem? May pang-uusisang tanong niya. Ulit, habang unti-unting lumalapit sa akin. Dahilan para umatras ako palayo sa kanya. Wala po akong problema, Mr. Salvador. Utal kong tugon muli sa kanya. You look so uncomfortable with me. Iha, did I scare you? Tanong muli niya sa akin nang tuluyan na siyang makalapit. Akbang hahakbang pa sana ako paatras nang maramdaman ko na tumama ng likod sa pader. Hindi ko tuloy maiwasan ang kabahan dahil sa mga oras na to sigurado ko hindi magandang kamilang dalawa ni Mr. Salvador ang nandito sa kusina. Aakit na po ako para makapagpahinga. Sad ko sa pinakakalmado kong boses kahit ang totoo nga'y kinakabahan ako. You looked so tense and nervous, Esmeralda. I don't like that attitude of yours. You seem so scared too. Tuloy-tuloy pa niyang sabi habang nakangisi. Handa sana akong talikuran na lang basta ang daddy ni Liam na biglang hawakan ang braso ko sabay himas ng dahan-dahan sa pisngi ko. Yung takot na nararamdaman ko kanina, mas lalong umusbong dahil alam ko ang mga ganitong kilos ni Mr. Salvador hahantong pa sa ibang bagay. Inaantok lang po ako at saka namimiss ko lang po si Liam. Bitiwan niyo po ako. Utal at kabado ko ng sambit. Sa halip pakinggan ako, mas lalo pa niyang inilapit ang sarili sa akin dahilan para matakot ako ng husto at mapaiyak na lang. Hindi ko alam kung bakit ang ilap mo sa akin, Esmeralda. Lalo tuloy ako nagkaka-interes sa iyo na asawa pa mismo ng anak ko. Saan niyang seryoso pero maotoridad ang boses. Sa mga oras na ito, tanging takot at lungkot ang nararamdaman ko. Pero alam kong hindi dapat ako magpa-apekto sa nararamdaman ko. Kailangan may gawin ako dahil kung hindi, baka kung anong mangyari sa akin sa huli at magalit pa sa akin si Liam ng gusto. Akmang itutula ko sana si Mr. Salvador na bigla niya akong hawakan sa buhok at basa na lamang isinubsob ang mukha sa leeg ko para halikan ako. Nag-umpisa pang pumatak ang mga luha ko pero ganun pa man sinikap kong maitulak ito palayo sa akin para makatakbo ako pabalik sa kwarto ko. Pareho lang din kayo ni Attorney Mr. Salvador. Lahat kayo walang pinagkaiba. Mga professional kayong tao, pero daig nyo pa mga walang pinag-aralan sa mga inaasal ninyo. Sabi ko sa galit na boses, kahit pa nanginginig na ako sa takot. Dali-dali akong tumakbo sa salid na tinutuloyan ko, tsaka mabilis na nag-lock. Hindi ako safe sa bahay na to kung saan ako pinili ni Liam na ikulong. Kaya't sa mga oras na ito ay mas pipiliin kong saktan niya ako kaysa may magawang mali sa akin, ang sarili niyang ama. Hindi ako nagkamali sa nararamdaman ko mula umpisa nang makilala kong daddy ni Liam. Dahil mula pa man noon alam kong anumang oras may masama siyang intensyon sa akin. Alam kong yon ay dahil isang beses ko lang naranasan na muntik ng mapagsamantalahan. Binalot kong lahat ng gamit ko dahil uuwi ako ng bahay namin ni Liam. Bahala na kung piginan ako ng kusino man basta uuwi ako. Sobra na ang pagtitiis ko sa pananakit ng asawa ko. Hindi na po pwedeng pati ang sarili niyang ama may gawin pang hindi maganda sa akin. Sa puntong to, gusto ko nang itigil ko anumang kasunduan ang meron kami ni Attorney Andrea. Paubos na ako at ayokong dumating sa puntong walang matira kahit katiting para sa sarili ko. Mahal ko si Liam pero mukhang kailangan ko nang tumigil dahil ilusyon lang naman ang lahat ng yon. Mahal ko siya pero parang ayaw ko na. At sinong nagsabi na pwede kang umalis sa bahay na to, Esmeralda? Mataray pa ang tanong sa akin ni Attorney Andrea.
Habang pababa ako ng hagdanan, bit-bit ang bag ko. Mababakas sa mukha niyang pagkainis sa akin. Dahil sa mga oras na ito, sinusuway ko ang gusto niya pati na rin ang bili ni Liam. Pero wala akong pakialam. Basta sa mga oras na to, gusto kong makaalis sa lugar na to bago pa ako magawa ng masama ng daddy ni Liam. Buo na ang desisyon ko. Aalis ako sa mansyon nila kahit pang kapalit. Nang gagawin ko ay ang pananakit ni Liam sa akin oras na makabalik to mula sa Italy. Hindi ako safe sa mansyon ng mga Salvador, lalo na ako na sa paligid ang daddy ni Liam. Hindi ko lubos maisip na sa maamot mabait niyang mukha, may pag-anasa pala siya para sa akin. Uuwi na po ako sa bahay at doon ko hihintayin sa Liam. Walang buhay kong sambit nang tuluyan akong makababa ng hagdanan at matapang na sanilubong ang galit na tingin ni Attorney Andrea sa akin. "You cannot leave this house, Esmeralda." Galit na sabi mo ni ng ginang habang nakapamewang at nakatayo sa harapan ko. "Uuwi po ako sa ayaw at sa gusto ninyo." Puro ng lakas na loob kong saad, sabayak mang lalangpasan na siya nang bigla akong higitin sa braso. "Bakit bang tigas ng ulo mong bata ka? Bakit rin ho ba pinipigilan niyo ako at halos diktahan niyo ng buhay ko? Alam mo, Attorney, mabuti pa sabihin na natin lahat kay Liam. Sabihin na natin ang totoo, total malinis ng pangalan niya sa publiko, pati rin reputasyon niyo bilang mga Salvador. Kasi sa totoo lang, hirap na ako." Hindi ko napigilang sabi, sabay bawi sa braso kong hawak niya na mahigpit. "No, hindi mo sasabihin kay Liam at mas talong hindi pwede." Nanlilisik ang mga mata niyang tugon sa akin, dahilan para sumidi ang galit sa dibdib ko. Tanggalin ang suot na jacket para ipakita sa kanya mga braso ko na puno ng pasa. "Nakikita niyo ba mga pasang ito, Attorney? Nakikita niyo bang halos puno na ng pasa ang katawan ko? Pagkatapos gusto niyo pa rin akong panindigan ko ang anumang kasinungalingan na inumpisahan mo? You agreed with that lie, Esmeralda, kaya wag na wag kang umakto na parang ikaw ang dehado." "Hindi nga ba ako ang dehado rito, Mrs. Salvador?" Naluluha akong tugon sa kanya. Mula nung ikasal kami at magsama sa iisang bubong, hindi na babae ang turing sa akin ni Liam at lahat ng pananakit niya ay tinanggap ko. Isa pa, hindi ako pumayag sa gusto mo. Wala lang akong pagpipilian dahil bukod sa tinakot mo kong ipakulong si Mama, pinagbantan mo kung gagawa ka ng paraan para mawala ang scholarship ko. Higit sa lahat, inalasan mo ko ng karapatan na ipagtanggol ang sarili ko. Pagod na ako, Attorney. Kaya't sabihin na natin ang totoo kay Liam. Sabihin na natin hanggat may natitira pa akong pagmamahal sa sarili ko." Puno ng pagsusumamo kung saad, sabay ng pamamalabis ng luha ko. Hindi siya umimik. Napapagod na po ako. Malungkot kong sambit pa ulit. "Anong sabihin ng totoo kay Liam, Andrea?" Singit na tanong ng kakarating lamang na si Mr. Salvador. Nakaramdam naman tuloy ako ng takot dahil naalala ko ang ginawa niya sa akin kanina. "It's nothing, hon. She just wants to go home." Mabilis pang tugon ni Attorney Andrea sa asawa na sa akin ang atensyon na tila ba nagbabanta na wag akong magsusumbong. "Mahal mo siya, kaya ka pumayag at hanggang ngayon ay nasa piling kanya. Stop acting like a kid, Esmeralda. You love my son, then deal with him." Masungit pang sabi ni Attorney Andrea kung saan nababakas ang pagkabigla ng pagkabalisang bigla. Sa tingin ko, talagang kaming dalawa lamang ang talagang nakakaalam sa bagay na gusto ko nang ipaalam kay Liam. Hindi nakataka sa akin ang naging pag-iwas niya sa tanong ng asawa. Isa pa, sinaman niya ako ng tingin. "Deal with him? Kaya ba gusto mong hayaan siyang umalis at pumunta ng ibang bansa kasama ng ibang babae? Tapos ano? Kapag nagka-problema, ako na naman ang haharap sa madla para ayusin ang pangalan niya? Uuwi na ako dahil walang patutunguhan ang usapang to. Hayaan nyo na ako, total wala rin naman kayong ginagawa para maging maayos ang lahat. Hindi mo rin naman ako gustong tulungan, Attorney Andrea. Bagkos mas handa kang konsentihin sa Liam kaysa itamang ginagawa niya sa akin. Mabuti't wala kayong anak na babae dahil kung nagkataon, malas niya. You shit woman." Galit na bulalas ng ginang. "Why are you leaving, Iha? And why are you talking like that to your mother-in-law?" Inosenteng tanong muli ni Mr. Salvador habang nakatayo sa likuran ng asawang namumulang mukha sa galit. Tinapunan ko siya na masamang tingin bago tuluyang nagsalita. "Hindi ako safe kasama si Liam. Pero sa tingin ko, hindi ako safe sa lugar na to. Lalo na't nasa paligid ko si Dr. Lisandro Salvador." Puno ng tapang kong sabi bago tuluyang nagmarcha palabas sa mansyon nila. "Bastos na bata.
Liam should know this thing. Dinig kong sambit ni Attorney Andrea, pero di ko na lang pinansin. Bahala na ako anong makarating na balita kay Liam dahil nasisiguro ko naman na nasasaktan at sasaktan pa rin naman niya ako. Gaya ng plano at gusto ko, nakabalik ako sa bahay namin mag-asawa. Kaya naman, nakamakauwi ay kagad ako nagdungo sa kwarto para matulog at magpahinga dahil pakiramdam ko ay sobra na ako napagod. Nakakapagod naman pala kasi talagang makipag-usap sa mga taong sarili lamang ang nais pakinggan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ng daddy ni Liam. Gustuhin ko man magsumbong sa asawa ko. Nasisiguro ko nang hindi naman niya ako paniniwalaan. Nagising ako sa isang malakas na kalabog na nagmumula sa labas ng kwarto ko. Kaya naman kahit inaantok pa ako, sinikap kong bumangon at gano'n na lamang ang gulat ko nang tumambad sa harapan ko ang galit na galit na si Liam. Liam! Nauutal at takot kong sabi. Who are you to disrespect my parents, ha? Let me punish you. Shit! Nagpupuyo sa galit niyang sabi, sabay sampal na malakas sa akin. Kasunod ng malakas sa sampal ay isang suntok naman sa sikmura ang natanggap ko kay Liam. Halos mamaluktot ako sa sahig dahil sa ginawa niya. Sa mga oras na to, baka sa mukha ng asawa ko, ang labis sa galit at natatakot ako sa aura niyang iyon. Kaya kahit masakit pa ang sampal at suntok niya sa akin, sinubukan kong gumapang palayo mula sa kinatatayuan niya. Pero sadyang mabilis si Liam at agad niya ako nahigit pabalik sa harapan niya. Liam, nasasaktan ako. Ano bang kasalanan ko sa iyo? Utal at naiiyak kong tanong, nakawakan niya ako mula sa panga habang nakalupasay ako sa sahig ng kwarto ko. Puno ng pagtataka ang isip ko kung bakit nandito kagad siya, gayong ang alam ko'y nasa Italy siya at susunod na linggo pa ang balik niya. Marahil nagsumbong ang mga magulang niya sa kanya ng mga bagay na hindi totoo, kaya dali-daling bumalik dito sa Pilipinas si Liam para lang saktan at parusahan ako. Sigurado kung hindi sinabi ng mga ito ang totoo para mas gawin pa ako masama kay Liam. You disobeyed my parents, Esmeralda. Pinastos mo sila. Bulyaw niya sa akin sabay sampal ulit. Umuwi ako kasi hindi ako safe doon, Liam. Nasasaktan ako. Please huwag mo akong saktan. Utal kong sabi sa kanya sa nakikiusap na boses. Hila-hila niyang buhok ko sa mga oras na ito patungo sa CR ng kwarto ko. At kahit anong pagpapamiglas ang gawin ko, ayaw niya akong bitawan. What are you talking about? Ang sabihin mo lang gusto mong umalis para maglandi. Binastos mo pa mga magulang ko? How dare you do that, Esmeralda? Kaya bagay lang sa iyong saktan. Pwisit kang babae ka? Nanggigigil niyang sabi, sabay ngod-ngod ang mukha ko sa timbang puno ng tubig. Halos takasan ako ng hangin sa katawan dahil sa ginawa niya. At lalo pa nga akong nilublob ni Liam ang mukha at ulo sa tubig bago niya tuluyang bitawan ang buhok ko. Habol hininga ako nakatingin sa kanya at nakikiusap na tumigil na siya. Umiiyak ako sa mga oras na ito pero dahil natatakot akong baka saktan ako ng asawa ko na masigit pa sa ginawa niya, sinikap kong huwag ipakita sa kanya ang paghikbi ko. Bagkos, siniksik ko ang sarili ko sa sulok para magtago mula sa kanya. Natatakot ako kay Liam. Dahil habang tumatagal na magkasama kami, mas tumitindi pa ang pananakit na ginagawa niya sa akin. Hindi ko na alam kung hanggang saan tutungo ang pagsasama naming ito at higit sa lahat kung hanggang kailan ako magtitiis. Dahil sa mga pangako ko na hindi ko siya susukuan dahil mahal ko siya. Nakakapagod na kasi. Akmang tatayo na nga sana ako para pumunta sa kabilang kwarto nang hawakan kong muli na mahigpit ni Liam sa braso. Ano bang kasalanan ko, Liam? Umiiyak kong tanong sa kanya. Sinira mo ang bakasyon ko, Esmeralda? Mommy called and told me that you have a fight with her at ang kapal na mukha mong gawin yon. Dad also told me you tried to seduce him. Ang landi mo, Esmeralda, nakakadiri ka. Saad niyang muli sabay sakal sa akin matapos akong itulak dahilan para tumama ang likod ko sa lababong nandito sa CR. Hindi yon totoo. Sinunghaling sila, Liam. Nagsusumamo kong saad habang pilit tumatayo mula sa pagkatumba. Pagod na pagod ng katawan ko dahil sa pananakit ni Liam. Pero sinisikap kong makatayo nang sa ganon, makalis ako sa kwartong to kung nasan si Liam. Pero mukhang malabo dahil kaagad na naman akong hinila sa buhok dahilan para mapaangat ang tingin ko sa kanya. Manang-mana ka sa nanay mo, Esmeralda. Malandi. Remember what I told you earlier?
I will punish you, so be ready and prepared. Nakangisi niyang sabi at mabilis pinunit ang suot kong dress. Basta ako tinulak pasandal ulit sa pader. Halos manhid na ang katawan ko, lalo na ang likod kong ilang beses nang tumama sa kung saan. Pero wala pang tatalo sa sakit na yon kumpara sa sakit na nararamdaman ng puso ko. Ang sakit sa pakiramdam na halos hindi ako maituring ni Liam kahit bilang tao man lang sana. Nakakalungkot yung taong minsan kong hinahangaan ay kinatatakutan ko ngayon. Nakakatakot na yung pagmamahal na pinanghahawakan ko, unti-unting naglalaho at nawawala. Ayokong dumating yung araw na makaramdam ako ng pagkamuhi sa kanya. Nagawa niya akong babuyin sa parang alam ko at gusto niya at ang sakit-sakit nun para sa akin. Matapos yung punitin ang dress ko, sinunod niya ang pangbaba ko. Gusto ko magmakaawa sa kanya na tama na, pero walang boses ang lumabas sa bibig ko at masyadong pagod ang katawan para pigilan siya sa anumang balak niyang gawin. You ruined my vacation with Valerie. You disrespected my parents and you disobeyed me. Kaya tanggapin mo ang parusa ko, Esmeralda? Kulang pa to kung tutuusin. Nakangisi niyang sabi bago ko tuloy ang halikan sa leeg pababa sa dibdib ko. Halik na puno ng galit at pananakit. Kahit anong tulak ko sa kanya, wala akong magawa. Bukod sa pagod ko, hawak ni Liam na mahigpit ang kamay ko habang nakasandal sa pader at binababoy ang katawan ko. Wala akong nagawa kundi umiyak na lang at tinintayin siyang matapos ang ginagawa. Nagdarasal ako ng tahimik na sana makonsensya si Liam o kahit man lang sana maawa siya sa akin. Pero mukhang imposible dahil bigla niyang tinaas ang hita ko at walang harabas na ipinasa kong pagkalalaki niya sa pagkababae ko. Tama na, Liam! Umiiyak kong pakiusap pero sarado ang tenga niya sa mga pakiusap ko. At matapos yung makaraos, parang lantang gulay niya akong itinulak muli sa sahig at basa na lang binuhusan ng tubig. Di pa ako nakakabawi, sinipan niya ang sikmura ko dahilan para mapasigaw ako ng malakas dahil sa sobrang sakit. Masyado kang marumi. Linisin mong pagkatao mo. It is so nice to shit you, by the way. Natatawa niyang sambit, sabay kuha sa gunting na hindi ko alam kung saan galing. And to finish your punishment, Esmeralda? Sambit ni Liam habang sa gunting ang tingin. Anong gagawin mo? Utal kong tanong na mukhang wala lang sa kanya, dalinila niyang buhok ko at basta na lang ginupitan sa gitna. Patuloy sa pag-agos ang luha ko sabay ng pilit kong pag-agaw kay Liam ng gunting. Pero dahil mahina ako, hindi ko maagaw. Hindi ko siya mapigilan sa tuluyang paggupit sa buhok ko. Para hindi ka lumalandi, sisirain kong itsura mo, Esmeralda. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Gagawin kong imper ng buhay mo. Galit niyang saad pagkatapos ng gupitan ang mukha ko na isang mahabang gasgas gamit ang gunting. Ramdam ko ang hapdi at kirot tulad ng ginawa niya. Pero mas ramdam ko ng mga oras na ito ang labis na pagkahabag sa sarili kong talunan at kawawa sa kamay na nag-iisang Liam Salvador. Ang sama mo! Tanging sambit ko nang di nakatingin sa kanya. Hindi ko alam, nakatulog pala ako sa loob ng CR ng kwarto ko at halos di may galawang katawan dahil sa sobrang sakit tulad ng pananakit sa akin ni Liam. Sinikap ko makabangon kahit pati pagkababae ko'y kumikirod. Ginalaw pa ulit ako ni Liam na ilang beses bago niya ako tuluyan iwan mag-isa. Wala akong laban at tayong pag-iyak lang nagawa ko habang umuulos siya sa ibabaw ko. Nandidiri ako sa sarili ko. Hindi ha dahil halos binaboy na ako ni Liam kundi dahil hinayaan kong umabot sa ganitong pangyayari ang lahat. Hubad ang buo kong katawan at halos puro ng pasa ang braso at mukha ko. Ang daming mahaba kong buhok kaya sobrang ikli na dahil sa ginawa ni Liam. Di ko na maaaninag ang dating ako at di ko na makita ang Esmeraldang sinikap mabuhay ng matatag noon. Dahil sa mga oras ito habang nakatitig ako sa salamin, isang babaeng labis na nasaktan at babaeng sugatan na nakikita ko. Wala na ang dating ako dahil naubos na halos lahat ni Liam ang lahat ng meron ako. Siguro kung di ko hinayaan noon ang nararamdaman kong magdesisyon para sa sarili, wala siguro ako sa ganito kahirap na sitwasyon. Di na lang sana ako nangarap pa ng buong pamilya. Kasama ni Liam, masyado palang mapanakit talagang pagmamahal. Walang tigil sa paglandas ang luha ko habang nakatingin pa rin sa harap ng salamin. At ang tanging laman ng isip ko sa mga oras na to, tapusin ang bagay na dapat hindi ko naman talaga inumpisahan. Kung may babalik ko lang ang panahon, hindi ko na lang sana ginusto ang kaibigan ko. Hindi na lang talaga ako. Dapat umasa pa. Inanghina na ako sa suot kong pajama at sweater, ganun pa man. Sinikap ko magtagumpay para takpan ang katawan kong puro ng pasa. Ayoko makita mga yon dahil naalala ko masyado pala ako naging tanga sa pag-ibig. Naguni-guni lang naman pala para sa iba.
Gutom ako pero di ko kaya maglakad sa kusina dahil sobrang sakit ng likod ko na ilang beses umampas sa pader at lababo. Nasisiguro ko rin pagana iyon sa mga oras ato dahil sa bugbog na naranasan ko mula kay Liam. Pinili ko na lang matulog para nang sa ganon hindi ko na lang din maramdaman. Ayoko rin munang lumabas dahil baka makita na naman ako ng aking asawa at saktan ako. Sa ikalawang pagkakataon nagising akong muli sa mahimbing na pagkakatulog. Pero sa mga oras ito, inaapoy ako ng lagnat. Halos di may galawang katawan dahil sobrang sakit. Nahihirapan man sisikapin ko sanang bumangon nang sa ganoy makakuha ko ng gamot. Pero agad akong bumagsak sa sahig nang umikot ang paningin ko dahil sa labis sa pagkahilo hanggang sa unti-unti akong nawalan ng malay. Nagising akong muli, balot na balot ng kumot at kaya kanina inaapoy pa rin ako ng lagnat. Pinilit at sinikap kong bumangon kahit pahalos maiyak ako na igalaw ko ang katawan dahil sa sobrang sakit ng likod ko. Kailan ko makainom ng gamot at kumain dahil baka tuluyan ako kung hayaan kong may sakit lang ako at nahiga sa kwarto ko. Wala namang magbibigay ng gamot sa akin at nasisiguro kong walang paki sa akin si Liam kahit dumaing pa ako sa kanya. Di ako nagulat na gabi na ulit akong magising. Bugbugin ba naman ako ng sobra? Malamang makakatulog ka ng halos lagpas isang araw. Dahan-dahan akong bumaba tungo sa kusina habang gumagabay na nakahawak sa pader at ganun ang gulat na makita si Liam sa kusina habang umiinom mag-isa. Agad nagdag po ang mata namin kaya naman kahit nahihirapan sinikap kong humakbang paakit muli. Natatakot ako sa kanya lalo't umiinom na naman siya kaya hindi bali ng di uminom ng gamot, wag niya lang ulit saktan. Do what you want to do here, Esmeralda. Dinig kong maotoridad niyang sabi na makitang paakit ulit ako. Tumingin ako sa kanya dahil sa gulat. Don't make me repeat what I've said. Huwag mong painitin ang ulo ko. Iritado niyang sabi dahilan para humakbang na lang ulit ako papunta ng kusina kung saan nakaupo si Liam habang umiinom. Nanginginig ang kamay kong binuksan ng drawer kung saan nakalagay ang first aid kit at mga gamot. Nagmamadali akong makuha ang talagang pakay ko kasi baka saktan akong muli ni Liam kung magtatagal pa ako sa harapan niya. Bakit nanginginig ka? Walang buhay na tanong niya sa akin na agad kong kinagulat. Why, Esmeralda? Tanong niya pa ulit. Natatakot ako sa iyo, Liam. Utal kong sagot bago siya tinalikuran. Eat before drink medicine. Sigurado ako narinig mo ko. Don't make me repeat what I just said. Gusto ko sana matuwa dahil sa tono ng pagsasalita niya. Parang nag-aalala siya pero alam kong malabo siyang mag-alala para sa akin. Hindi ako nagugutom. Tugon ko sa kanya habang nakayo ko at nakatayo sa harapan niya. Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Esmeralda, bakit di ka na lang lumayas at iwan ako? Puno ng galit niyang sabi dahilan para mapangat ang tingin ko sa kanya. Bakit hindi mo itanong sa sarili mo kung bakit di ka naawa sa akin tuwing sinasaktan mo ko? At bakit akong sinasabihan mong lumayas na lang at iwan ka kung una pa lang ikaw may choice na iwan at hiwalayin ako, Liam? Puno ng tapang kong tugon tungkol sa sinabi. Napansin ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya habang nakatitig sa akin sa sinabi ko. Pero hindi ako nagpatinag at nilabanan kong masama niyang tingin. I told you I will make your life like hell hanggang lumayas ka at hiwalayan ako. Walang buhay niyang sabi, sabay lagok ng inuming alak. I saved you from issues and problems, Liam. I helped you to save your reputation. Hindi pa ba yun sapat para naunawaan mo kung bakit naging mag-asawa tayo? Ang sabihin mo, gusto mo ng pera mula sa pamilya ko. Matagal na sanang kitang pinirahan kung yun lang pake ko mula sa'yo, Liam. What is it if it's not my family's money, Esmeralda? Puno ng galit niyang tanong pabalik sa akin. Mahal kita kaya pumayag ako. Utal kong tugon dahil nag-uumpisa na naman akong maiyak. Shit that reason, Esmeralda. Hindi kita mahal. Bakit ba masyado kang umaasa na mamahalin kita? You made my life miserable, alam mo ba yon? You made everything about me miserable. I cannot date other girls because everyone knows that I am married. I cannot go with someone because of this marriage. Shit, Esmeralda, tumigil ka sa kaibangang pagmamahal na yan. Galit at pasigaw na sabi ni Liam, sabay bato sa hawak na baso na siyang nabasag, malapit ko saan ako nakatayo. Di ko tuloy napigilang mapaiyak dahil sa takot sa kanya. Bakit masyado kang umaasang mamahalin kita? At bakit ayaw mong iwan ako at tumayas na sa pamamahay ko? Mahal kita. Hindi ako mapapagod na umasa ng baka isang araw. Pagising mo, mahal mo na rin ako. Minsan ako naging kaibigan at naging mabuti tayo sa isa't isa.
Ayokong iwan ka dahil hanggat haya ko mang makita at makasama ka, handa akong tanggapin bawat suntok at sipa. Alam ko matagal pero sigurado ako darating ang araw, magkakaroon ako ng puwang sa puso mo, Liam. Umiiyak kong sabi bago tuloy ang humakbang pabalik sa kwarto, kahit hirap akong lumakad at kumilos. Stop dreaming and wake up, Esmeralda. Hindi kita kayang mahalin. Never! Dinig kong malakas niyang sabi bago ko tuloy ang makaakit sa kwarto ko. Stop dreaming and wake up, Esmeralda. Hindi kita kayang mahalin. Never! Huling salita ni Liam na paulit-ulit kong narinig sa isipan ko at bumabalik sa alaala ko. Masyadong masakit para sa akin dahil mula pa man nung magsama kami. Matapos namin ikasal, palagi niya nang sinasabi na hindi niya ako kayang mahalin kahit mamatay pa ako. Ako lang naman kasi tong sitanga at martir na mahal siya na kung tutuusan hindi na dapat dahil sobra niya na ako nasaktan at hanggang ngayon patuloy pa rin sinasaktan. Matapos namin mag-usap, minabuti kong bumalik sa kwarto. Inumin ang gamot na kinuha ko kahit na wala pa akong kain. Walang-wala ang sakit ng katawan ko kumpara sa sakit na nararamdaman ng puso ko dahil sa mga salitang binitawan ni Liam na kahit madalas kong naririnig, masakit pa rin talaga. Minabuti kong matulog na lang ulit sa kwarto ko matapos kong uminom ng gamot para na rin nang sa ganon makapagpahinga ko at makalimutan ang sinabi ni Liam kahit sandali lamang. Kinabukasan, nagising ako na halos parang pabaliktad ang sikmura ko. Kaya naman kahit hirap akong kumilos, nagmadali akong pumunta ng banyo para sumuka. Halos maiyak na ako sa sakit dahil sukang suka ko pero walang mailabas dahil wala namang laman ang aking tiyan. Halos yakap ko ng inidoro habang nakasalampak sa sahig at sinisika pa rin sumuka at sa awa ng sos kahit papaano nakasuka ako at nawala ang pakiramdam na parang babaliktad ang sikmura. Naramdaman ko ang gutom matapos ko magsuka, kaya naman agad akong bumaba sa kusina nang hindi iniinda ang sakit ng katawan. Medyo gumaan ang pakiramdam ko kahit papaano, kaya naman may lakas na ako magluto ng agahan para sa sarili at kay Liam. Palagi niya akong binubugbog pero kailanman, hindi ko siya nakalimutan na sikasuhin. Kahit sa huli, bali wala ang lahat ng ginagawa ko. Matapos ko makapagluto ng normal na almusal at ayusin ang hapag, sakto naman, dumating si Liam. Walang emosyon ang mukha at kahit katiting na atensyon, hindi ako tinapunan man lamang. Sanay na ako. Pero palagi ko pa rin sinasabing mag-ingat siya tuwing aalis. Kaagad din akong pumanhik ng kwarto. Matapos sinisin ang pinagkainan namin, plano kong ayusin ang buhok kong ginupit-gupit niya. Buti na lang talaga may talento ko sa paggugupit ng buhok. Nagpunta ako sa banyo at humarap ng salamin. Buhok ngayon naka-pixie cut bob style na sa tingin ko ay bumagay sa bilugang hugis ng aking mukha. Nagsuot lang ako ng simpleng maroon overlap dress na pinatungan ko ng denim jacket upang itago ang pasa sa braso ko at ipares ko naman sa black na flat shoes. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at oras. Kaagad din akong umalis ng bahay at pumunta sa plano kong puntahan. Hindi dapat ako abutan ni Liam na wala sa bahay dahil kung hindi, baka bugbog na naman ang aabutin ko. Naglakas loob talaga akong umalis dahil gusto ko na kumpirmahin ang isang bagay tungkol sa nararamdaman ko. Masakit pa rin ang katawan ko at hindi pa gaanong maayos ang pakiramdam ko. Pero bahala na. Gusto kong makasiguro tungkol sa isang bagay at kung mas tama man ang hinala ko, sana maging daan yon para maging maayos ng lahat sa amin ni Liam. Kabado ako nakarating. Pinuntahan ko pero hindi ko alam mas kakabahan pa pala ako. Lalo pa nang marinig ko ang mga sagot sa mga katanungan ko. Congratulations, Miss Vergara. Nakangiting sabi sa akin ang kausap ko matapos ko magpaalam sa kanya. Hindi ko na ginamit ang apelido ni Liam dahil ayoko may makaalam kaagad sa bagay na makumpirma. At hindi planong si isikreto para komplikado ang lahat ng bagay kaya sa akin na lang muna yon. Agad ako na lumabas ng silid niya dahil naglalaban na lamang ang laman ng isip ko at patimbang doon ang negatibo. Gusto kong maging masaya pero nasisiguro ko magiging dahilan yon para mas itaboy pa ako ni Liam dahil para sa kanya ibalakid ako sa mga nais niya sa buhay. Nagabang ako ng taxi para sana umuwi pero bigla ako nakaramdam na sobrang pagkahilo dahilan para muntik akong matumba. Buti nilang may isang lalaking nagmagandang loob na alalayan ako at inabutan ako ng bottled water. Are you okay, iha? Nag-aaralang tanong ng isang lalaki na sa palagay ko kasing edad lang na daddy ni Liam.
Sapo-sapo ko ang ulo na mag-angat ako ng tingin sa kanya. Di ko gaanong maanindag ang itsura niya dahil sa nanalabo kong paningin dulot ng hilo. Tinanong niya ang address ko dahil nag-alok siya nang iyahatid na lang ako at dahil sa naramdaman kong hilo, pumayag naman ako. Total, magaan ang loob ko sa kanya kahit pa hindi kami magkakilala. Ramdam ko talagang mabait siya. Dito na po ang bahay ko. Maraming salamat. Ingat po kayo. Paalam ko nang tuluyang huminto ang kotse niya sa harap mismo ng bahay namin. Labis ang gulat ko na makita ang kotse ni Liam na nakaparada rin at mas lalo pa akong kinakabahan dahil nga sa lubong ko ang masamang titig niya sa akin. Liam! Kabado kong sabi sa utal na boses. Hindi ka talaga marunong madala at talagang tumakas ka pa? Galit niyang sabi habang magka-ekis sa mga braso nito. Magpapaliwanag ako, Liam. Inatid na lang ako dahil nahilo ko sa daan habang naghihintay ng taxi. Sabi ko, maranti ka talaga at matanda pa na talaga ang gusto mo? Kaya para dati pati si dad inaakit mong hayop ka? Pasigaw niyang sabi, sa mga oras na ito, mas dama ko ang takot kumpara noon dahil based sa itsura ni Liam, halatang di niya ako bubuhayin sa galit na meron siya. Gusto kong bumalik sa kotse ng mamang naghatid sa akin, sabay tumakas pero nang lingunin ko ang kotse niya, tuluyan na siyang nakaalis. You did not follow my instructions, Esmeralda, kaya magdusa ka ngayon sa gagawin ko sa iyong babae ka. Galit na sabi ni Liam hanggang tuluyan niya na akong hinila sa buhok, papasok ng bahay. Liam, nasasaktan ako! Pasigaw kong daingdal mula sa pintuan, papasok sa sala ng bahay, hila ko sa buhok ni Liam. I don't care, Esmeralda. Malandi ka. I won't let you ruin my name. Iibutan mo pa ako sa ulo? Pwes magdusa ka. Galit na galit niyang sabi sabay sampal sa akin ng malakas dahilan para masubsob ako ng tuluyan sa semento. Halos nalalasahan ko na ang dugo sa labi ko dahil sa lakas ng sampal niya sa akin. Tatayo sana ako para umakyat sa kwarto ko at magtago mula sa kanya pero mabilis niya ako napigilan. Basta na lang akong hinila sa paana naging dahilan para masubsob akong muli sa sahig. Lumuhod siya sa harapan ko at saka ko pa ulit-ulit sinampal sa mukha habang marieng hawak ang buhok. Sa kada sampal niya sa mukha ko at paghila niya sa buhok ko, halos mapasigaw ako sa sakit. Kahit pa nagmamakaawa ko sa kanya na tama na, hindi talaga siya tumigil. Liam, please, tama na? Mali ang iniisip mo. Tinulungan lang talaga ako ng lalaking naghatid sa akin? Utal-utal kong pakiusap sa kanya habang umiiyak, pero tayong pag-isi lang naging tugon niya sa akin. Sa mga oras ito, halos di ko na makilala ang lalaking nasa harapan ko. The man I knew before is the one that I admired for every single thing he do. But right now, the man in front of me is no longer the man that I used to know. Murado na sa isip ko ang malaliding man niyang dating, ang magiging mabait at respeto ang nararamdaman ng iba. Wala nang lalaki nagbigay sa akin ng dahilan para manatiling positibo sa araw-araw. At higit sa lahat, wala na yung lalaki nagbigay sa akin ng dahilan para umasang makakabuo ko na isang masayang pamilya. Dahil sa mga oras ito, isang walang puso at masahol pa sa demonyo ang nasa harapan ko. Alam ni Liam ang pinakamalaking hiling at nais ko sa buhay dahil mula na maging malapit kami sa isa't isa. Palagi kong sinasabi sa kanya na balang araw, bubuo ako ng isang masayang pamilya kasama ng taong mahal ko. Siya pa nga minsan mismo nagsasabi sa akin na matutupad ko yon. Pero hindi ko akalaing sa oras na to, siya pa rin ang tatapos sa pangarap kong yon. May nalalaman ka pang ako ang sisira sa pesting kasal natin. At magbibigay ng isyo ay kung tutusin ikaw naman pala. At nakakahiya matanda pa ng gusto mo. Esmeralda, nakakahiya kang malandi ka. Natatawa niyang sabi, sabay-saboy na isang basang tubig na hindi ko alam saan niya kinuha. Hindi ako malandi, Liam. Please, Liam, tama na. Bitawan mo na ako. Nagpunta lang naman ako ng ospital eh. Umiiyak kong pakiusap sa kanya dahil sa totoo lang, namamanhid na ang mukha ko kakasampal niya, pati na rin ang ulo ko dahil kakasabunot siya sa akin. Sana naisip mong mangyayari yan bago ka naglandi. Kung hindi ka tumakas at nakipagkita sa lalaki mo, eh di ka sana nasasaktan. Si Liam sabay bitaw sa buhok ko na naging dahilan para masubsob ako at tumama ang noo ko sa kanto ng babasaging side table. Naramdaman ko kaagad ang pagkahilo ko dahil sa pagkakauntog, kaya naman sinalat ko ang parte ng noo ko dahil nauntog at halos sumagulhol ako sa takot na makita kong may dugo iyon. Hayop ka, Liam! Napakasama mong tao! Malakas kong sigaw sa kanya. Agad niya ako sinuntok sa hita kaya naman agad ako napasigaw sa sobrang sakit ng ginawa niya.
Ikaw ang dahilan kung bakit masama ako, Esmeralda. Kaya ikaw may kasalanan yan sa sarili mo. Sabi niya habang hawak ako ulit sa buhok. Halos wala nang tigil sa pag-agos ang luha ko, kaya naman, hiling ko na sana'y kainin na lamang ako ng lupa. O kaya maglaho akong parang bula sa harapan ng lalaki na hindi ko sana ginusto at minahal pa. Sana hindi na lang ako pumayag sa isang bagay na impyerno palang dala sa buhay ko. Kung di siguro ako pumayag, baka kasama ko si Mama hanggang ngayon, kahit madalas kaming magtalong dalawa. Masyadong masakit ang lahat, kaya kailangan may gawin ako. Dahil kung hindi, baka umabot sa suktulan at mas magkasakitan kami ni Liam na sobra. Dapat may gawin ako at dapat palaging mahina ako. Kailangan kong lumaban sa kanya bago niya pa ako mapatay sa bugbog. Di na lang sana kami nagtago ng gabi na yon sa waiting shed, para di kami umabot sa ganto katinding sigalot. Masamang tao ka rin katulad ng mommy mo. Nagtatago sa propesyong meron siya. Masasamang tao kayo at kahit sana hindi ka na lang nakilala. Higit sa lahat, hindi na lang sana kita minahal, Liam. Wala kang kwentang tao. Pasigaw kong sabi nang talikuran niya ako, sabay akmang tatayo. Pero mas lalo ko lang yatang ginalit si Liam dahil mabilis siyang umikot paharap ulit sa akin. Tsaka ako kinaladkad habang hawak ako sa buhok. Pilit akong kumakawala sa hawak niya, pero masyado siyang malakas, kaya wala akong magagawa. Bakas ang galit sa mukha niya at natatakot ako sa kung ano pa ang pwede niyang gawin sa akin. Dinala niya ako sa kusina ng bahay namin, tsaka mabilis na itinayo at basta na lamang akong isinabsob sa lababo. Kumuha siya ng malamig na tubig at mabilis na ibinuhos sa ulo ko. Pagkatapos ay muli niyang inangat ang ulo ko para naman ihilamos ang sabon sa mata ko, dahilan para mapasigaw ako ng sobrang hapde. Pilit akong lumalaban sa kanya, pero dahil sa pagkahilam ng mga mata ko ay hindi ko siya maaninag ng maayos. Nagahalo ang luha at sabon sa mga mata ko, dahilan para lalo pa akong maiyak ng sobra. Liam, tama na. Nagmamakaawa ko. Hirap man akong magsalita, ay sinikap kong mabuo ang sinabi ko. Nanginig na halos ang buong katawan ko dahil sa ginagawa niya. Muli niya ako sinubsob sa lababo at binuhusan ng tubig na naging dahilan kahit paano'y mawala ang hilam na nararamdaman ko. Ano, Esmeralda, uulit ka pa? Susuway ka pa ba at lalandi? Hindi ako magtataka kung walang nangyari sa inyo na matandang yon. Puisit ka? Galit na galit niyang saad, sabay abot sa gunting na nakasabit malapit ko sa nakalagay ang mga kutsilyo. Anong gagawin mo, Liam? Nanginginig at tutangkol tanong, pero tila walang narinig si Liam. Para bang may sanib talaga siya ng demonyo. Basta niya lang ginuhitan ng pisngi ko gamit ang madalim na gunting. Magtatanda ka na sigurong babae ka. Gusto kong sumigaw sa sobrang sakit, pero wala na akong boses. Gamit ang nanginginig kong kamay, kinapa ko ang pisngi kong kumikirod at di na ako nagtaka ng dumugo iyon. Nagdidilim ang paningin ko sabay ng unti-unti na pagbitaw ni Liam sa buhok ko. Kaya naman di ako nag-atubiling tuhurin siya sa pagitan ng hita niya kahit panangihina at nanginginig na ang katawan ko. Pero dahil kulang ang persa ko, napigilan ako ni Liam. Kaya imbes na masaktan ko siya, sinikmuraan niya ako. Tsaka mabilis na itinulak sa mesa dahilan para tumama ang tiyan ko. Malakas ako napasigaw ng basa na lang akong natumba, pasalampak. At unti-unti naramdaman kong may umaagos na likido mula sa pagitan ng mga hita ko. May dugo, Liam. Yung anak ko. Liam, anong ginagawa mo? Yung anak ko? Naiiyak kong sabi at humagulhol na. Hindi siya pwedeng mawala, Liam. Anong ginawa mo? Hysterical kong usal at iyak habang nakaangat ang kamay na may dugo. Nakatingin sa ngayugulat na mukha ni Liam. Yung anak ko, Liam. Yung anak ko. Sigaw ko ulit sa kanya habang patuloy na umaagos ang luha. Ramdam kong may buhay sa napupunan ko dahil ilang beses niya akong ginalaw na walang gamit o proteksyon. Kaya hanggat maaari, nag-iingat akong huwag tamaan ang tiyan ko tuwing sinasaktan niya ako. Pero ngayon, sobra nang nangyari at di ko inaasahan. Nasisikmuraan ako ni Liam. May dugo, Liam. Yung anak ko. Manakas kong sigaw na paulit-ulit habang nakatingin sa kamay kong duguan habang unti-unti nararamdaman ang panghihina. Buntis ako, Liam, at ikaw ang ama. Huling nasabi ko bago ko nawalan ng malay. Liam's POV. I'm a man who wanted my life to be simple. I'm studying so hard because I want to get my grandfather's business that I've wanted for so long. I'm an easy-go-lucky guy and I want to get everything on my own way. I always make sure lahat ng gagawin ko tama at maayos.
Kilala ang pamilya namin dahil isang magaling at mahusay na abogado at doktor ang mga magulang ko. Sa mata ng mga taong nakakasalamuha ko araw-araw, taliwas ang pagkakakilala nila sa pagkakakilala ko sa sarili ko. I love drinking, partying, especially hooking up with different girls. I'm not a saint at all, like giving myself a thrill and also doing wild things. Bagay na di kaya maguhin at alasin sa akin ang magulang ko. Doon ako masaya kaya hindi ako kayang pigilan. Isa pa, ginagawa ko lahat ng gusto nila kaya dapat hayaan din nila ako sa gusto ko. They always want me to be perfect. I am known as the best guy in our university not just because of our family but also because I'm a dean's sister and also a campus heartthrob. Kaya hindi ako magtataka kung isa sa mga kaibigan kong babae mahuhulog sa akin. Sa dami ng kaibigan ko at sa lahat ng kaibigan ko, si Esmeralda ang naging malapit sa akin na sobra. Yung tipong halos araw-araw kasama ko, kahit magkaiba kami ng course, maging paggawa ng mga assignments siya ang katuwang ko. At sa lahat ng kaibigan kong babae, she's the only one na dinala ko sa bahay namin at pinakilala sa mga magulang ko as one of my girlfriends. She likes to talk but most of the time she's silent and I know she's hiding something from me. At ano man yun, hinayaan ko na lang sa kanya dahil baka hindi siya komportable na sabihin sa akin yun. May gusto sa akin si Esmeralda. Alam at ramdam ko yun mula umpisa na maging malapit kami sa isa't isa. Di niya man sabihin ramdam ko. Di dahil masyado kong bilib sa sarili, kundi dahil lalaki ako at alam ko kung kailan may lihim na pagtingin sa akin isang babae. Di ko siya gusto dahil hanggang kaibigan lang tingin ko sa kanya. Sadyang malapit lang talaga kami sa isa't isa at komportable ako sa kanya dahil malaya ko nagagawa lahat ng gusto ko. Dano na ang pagpunta sa bar gabi-gabi dahil pinagtatakpan niya ako kay mommy. Di ako halos makagalaw mula sa kinatatayuan ko nung unti-unti kong nakita ang dugong umaagos mula sa pagitan ng hita ni Esmeralda. Para kong binuhusan ng malamig na tubig na mag-umpisa siyang maging hysterical habang patuloy na umiiyak. May dugo, Liam. Yung anak ko, Liam. Anong ginawa mo? Nag-umpisa ang manginig ang tuhod ko dahil sa sinabi niya. Dahil wala akong alam kung meron man. Hindi ko siya nasaktan na sobra. Hindi siya po pwedeng mawala, Liam. Anong ginawa mo? Nanginig niyang sabi matapos dampian ang palad niya ang hitang dugoan. Yung anak ko, Liam. Yung anak ko. Malakas niyang sigaw habang patuloy na umiiyak. Hindi ko alam ang gagawin ko. At mas lalong hindi ko alam sa sarili ko kung bakit humantong ako sa sobrang pananakit sa kanya. Dati sampal at suntok lang ginagawa ko sa kanya, pero bakit ngayon halos mapatay ko na siya? Kung bakit naman kasi sumuway siya sa sinabi ko at talagang tumakas pa. Mas lalo pang nag-init ang ulo ko na makita kong bumaba siya ng kotse na isang matandang lalaki. Buntis ako, Liam, at ikaw ang ama. Huling sinabi niya bago tuloy ang nawala ng malay, I immediately took her to the hospital and called my parents. Kailangan ko ng kasama sa mga oras ito dahil nasisiguro ko, itatanong sa akin ang doktor kung bakit puno siya ng pasa sa buong katawan. What happened, Liam? Galit na tanong ni Dan, puntahan niya ako sa waiting area malapit sa emergency room. Naka-duty siya ng mga oras ito kaya siya ang unang dumating sa kanilang dalawa ni mommy. Wala akong planong sagutin ang tanong niya at mas lalong ayokong sabihin ang dahilan. Sigurado ko hindi siya matutuwa kapag sinabi ko, binugbog ko ang asawa kong walang laban sa akin. Liam! Dinig kong sambit naman ni mommy nang tuluyang makalapit sa akin. Sa aura ng mukha niya, nasisiguro ko hindi siya papayag na hindi malaman ang dahilan kung ba't dinala ko sa ospital sa Esmeralda. What did you do, Liam? Galit na tanong ni mommy. Talk to your son, hon. I already had asked him many times pero ayaw magsalita. Sabat ni Dad sa iritadong boses. Liam, speak up. What happened? Sambit ulit ni mommy pero hindi ko na pinansin. Esmeralda's helpless face while sitting and soaking on her own blood keeps on flashing in my mind. What did I do? Bakit umabot sa ganun ang lahat? She's pregnant at paano kung may mangyari sa kanilang dalawa, lalo na sa baby? Kung san-san na ako dinala na sobrang galit ko kay Esmeralda. Hindi ako masamang tao pero hindi ko akalain na abot sa puntong masasaktan ko siya na higit pa. I remained silent while waiting for the doctor habang kasama si mommy at daddy na naghihintay at walang ideya sa mga nangyari. Where is the husband of Mrs. Esmeralda Salvador? Tanong ng babaeng doktor na kalalabas nang sa emergency kung saan dinala si Esmeralda kanina. Agad ako napatayo at tumingin sa kanya na magtanong siya kung sinong asawa ni Esmeralda. If it's about the baby, I hope everything is fine. Sana walang masamang mangyari sa kanya. I'm her husband, Doc. Walang buhay kong sambit na magkaharap kami.
Pansin ko ang masamang tingin sa akin ng babaeng doktor pero wala akong panahon para bigyan pa yun ng pansin. Gusto ko lang malaman kung maayos bang lagay ng baby sa tiyan ni Esmeralda. I'm sorry to tell you this pero sa sobrang bugbog na inabot ng pasyente, the baby did not survive. What did you do, Liam? My goodness, Liam, anong ginawa mo? Magkasabay na sabi ni Mommy at Daddy. Can you say it again, Doc? Utal kong sabi. The baby is gone. I'm sorry. Wala na ang baby, Mr. Salvador. I feel like my world has stopped when I heard what the doctor said. The baby is gone and it's all my fault. I liked Esmeralda's baby. I killed it. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya na wala nang baby niya sa tiyan niya. Hindi ko ginusto ang lahat at nadala lang ako na sobrang galit ko. Kaya nangyaring lahat ng yon. Pabagsak ako na upo sa isang upuan dito sa waiting area matapos marinig ang balita ng doktor na kagad din namang umalis. I really don't know how to react after hearing what the doctor said pero isa lang nasa isip ko. Esmeralda will surely blame me for what happened. What did you do, Liam? What did you do to your wife? Naputol ang pagiging tulala ko na marinig ang malakas na sigaw ni Dad. Kitang-kita kong galit sa mga mata niya at sobrang pagkadismaya sa nangyari. Pinugbog mo ang asawa mo kahit buntis siya? Answer me, Liam. Galit na tanong muli ni Dad, saka ako mabilis kinuwelyohan. I hurt her. Sinaktan ko siya dahil sa sobrang galit ko. Sumuway siya sa utos ko, kaya ako lang nagawa yon, Dad. Hindi ka namin pinalaki ng mommy mo para manakit ng ganyan, Liam. She is your wife and you should be treat her nice. Paano kung malaman niya ng pamilya niya at kasuhan ka, ha? Kahit kailan talaga, wala kang ginawang matino. Liam! Galit na galit niyang sabi bago ako binitawan. Lisandro, don't say that to our son. Di niya naman gusto ang nangyari. Galit na sabat naman ni Mommy. Here we go again, Andrea. You're defending him again. Parang walang ginawang masama. He killed his own child and almost killed Esmeralda. Tapos sasabihin mo, hindi niya ginusto ang nangyari? Galit na usal ni Dad. Bakit ba masyado kang concerned kay Esmeralda, Lisandro? I'm sure that woman did something wrong. Kaya umabot ang lahat sa ganito. Stop defending her. Tugon naman ni Mommy. Andrea, can you hear yourself? You are blaming Esmeralda who almost killed by your own son. Nawala magiging apo natin dahil din mismo sa kanya. Hindi ba napasok sa isip mo kung gaano kalaking kasalanan ang nagawa niya? Mom and Dad argued because of what happened. Pero okay na natiling walang kibo habang nakatungo lang. Nag-iisip kung paano haharap kay Esmeralda. Sigurado ko hindi niya matatanggap kapag sinabi kong wala ng baby niya. Higit sa lahat, mas lalo niya akong kasusuklaman dahil sa nangyari. What? I heard Mom talk to someone over the phone and she looked so annoyed the moment that someone spoke to her. Mukhang may di magandang balita siyang natanggap mula sa kausap niya at anuman yon sana hindi na tungkol sa pagkaka-ospital ng Esmeralda. May media sa labas ng ospital at gustong humingi ng interview mula mismo sa iyo, Liam. Hindi ko alam kung paano nakaabot sa kanila ang bagay na to kaya mas maigi pa. Huwag ka muna magpakita sa kanila. Let me take care of this. I will talk to them. Sa ngayon anak, please lang sana, ito na yung huling kasalanan mong lilinisin ko. Walang emosyong sabi ni Mom. Mabuting babae si Esmeralda. Di niya dapat dinanas ang bagay na to mula sa'yo. She is your best friend, your wife. Kahit gano'ng ka man kagalit sa kanya, hindi mo dapat siyang sinaktan. She did a lot of things to save you from issues, kahit sana kahit ayaw mo sa kanya, naging considerate ka pa rin sa asawa mo. Seryosong sabi ni Mommy, bago kami tuluyang iwan ni Dad sa waiting area ng emergency room. Tama si Mommy. Magkaibigan kami at asawa ko siya, kaya hindi ko dapat siya sinasaktan. Pero masisisi niya ba ako kung iniisip kong si Esmeralda ang dahilan kung ba't di ko magawa lahat ng gusto ko bilang lalaki? I got married at a very young age at pakiramdam ko, natali ako sa kasal namin na kahit kailan hindi ko ginusto. Masyadong mabilis sa mga pangyayari, nagulat na lang akong may kumalat akong skandal pagkatapos pagharap naman na Esmeralda sa bidya, sabihin na may relasyon kaming dalawa? Mom told me that Esmeralda did that because she wants to help dahil kaibigan niya nga ako. Pero hindi ko kasi talaga maintindihan hanggang ngayon ba't basta na lang kaming kinasal dalawa. Because of that, I felt sad and betrayed, angry. Sigurado kasi ako ang sinamantala niyang sitwasyon dahil nga may gusto siya sa akin. I tried to talk to her many times before the wedding pero laging sinasabi ni Mommy saka na lang kami mag-usap pagtapos na ang kasal. Dahil doon nakaramdam ako ng galit sa kanya. Halatang umiiwas siya mula sa akin para di mapag-usapan ang ginawa niya. Sinabi sa akin ni Dad, si Mommy mismo may gusto na makasal ako para humupa ang lahat ng issue. Ang di ko maintindihan bakit sa dami ng babaeng kilala nila, bakit si Esmeralda pa?
I really felt so betrayed and annoyed when I saw Esmeralda walking down the aisle wearing her most happy smile. Pakiramdam ko sinadya niyang gawin ang pera ng pamilya ko. Dahil bukod sa gusto niyang makaon sa hirap, sigurado ko plinano niya lahat dahil di naman hahantong to sa kasal kung hindi planado. Napasingap ako mula sa aking kinaupuan nang lumabas ang isang nurse na siyang humila sa stretcher kung saan nakahiga si Esmeralda. Walang malay, puro ng pasa at sugat at tigit sa lahat, kitang-kitang malaking pinagbago sa itsura niya. "Sir, ililipat na po namin ang kwartong asawa mo," saad ng isang nurse na siyang huling lumabas mula sa emergency room. Kusang gumalaw ang mga paa ko para sumunod sa mga nurse na nag-aasikaso kay Esmeralda hanggang mailipat siya sa private room niya. Blankong isip ko at di alam paano sasabihin sa kanya ang tungkol sa anak niya, pero isa lang alam kong dapat gawin. At yoy humingi ng tawad sa lahat ng pagkakamali ko sa kanya. 2 days had passed at hanggang ngayon wala pa rin malay si Esmeralda, and according to her doctor, dahil daw sa bugbog na natamon niya na ilang beses kaya hanggang ngayon hindi pa siya gumigising. Sa 2 araw na nagdaan hindi ako umalis ng ospital kaya hinatiran lang ako ni mommy ng ilang gamit. Bukod kasi sa ayokong umalis hanggat di magigising si Esmeralda, di rin nawawalan ng mga taga-media sa labas ng ospital. Nagtataka ako na lang sabi ni mommy siya na ang bahala sa mga iyon. Pero 2 araw na lumipas, mukhang di pa patay ang isyo tungkol sa pagkaka-ospital ni Esmeralda. "Good morning, Mr. Salvador." Pukaw ng doktor sa atensyon ko na hindi ko malayan nandito na pala sa loob ng kwarto. "Good morning, Doc." Walang emosyon kong tugon sa kanya. "I'm just here to tell you something about Mrs. Salvador's relative. Nakarating sa kanya ang nangyari and he wants to file a case against you. I am the one telling you this because he asked me to deliver his message to you." Seryosong sambit ng doktor habang kay Esmeralda nakatango ang tingin nito. "What are you talking about, Doc? Walang kamag-anak ang asawa ko. Sino siya at bakit di siyang humarap mismo sa akin para sabihin ang gusto niyang sabihin?" Galit kong sabi. "I cannot tell you who he is, Mr. Salvador, but for now, I want you to know that Mrs. Salvador will be under his property and care when she wakes up. I need to go now dahil may iba pa akong pasyente." Mabilis pang tugon niya sa akin bago tuluyang nagmarcha palabas ng silid. Napahilot ako sa sentido ko nang basta na nga lang akong tinalikuran ng doktor. Matapos sabihin sa akin ang tungkol sa kamag-anak ni Esmeralda na gusto akong kasuhan. Sa pagkakaalam ko, walang ibang kamag-anak ang babaeng ito dahil bukod sa nanay niyang di malaman ko nasaan, eh mag-isa na lang talaga siya sa buhay. Kung sino man ang bisit na yon, sigurado ko. Pero lamang din ang habol niya sa akin. Nakatayo ako malapit sa hinihiga ni Esmeralda. Nang unti-unti kong napansin ang paggalaw ng daliri at pagdilat ng mga mata niya, kaya naman mabilis akong tumawag ng nurse na po pwedeng tumingin sa kanya. Kaagad naman dumating ang mga nurse at doktor para tingnan siya, habang ako'y seryoso lang nakatayo sa isang gilid habang hinihintay silang matapos sa ginagawa. Ang kaninang ilis at galit na naramdaman ko dahil sa sinabi ng doktor na palitan ng halo-halong emosyon na hindi ko maipaliwanag. Gising na si Esmeralda at sigurado kong ang una niyang itatanong ay ang tungkol sa anak niya na hanggang ngayon hindi alam kung paano sasabihin sa kanya. "Liam!" Dinig kong tawag sa akin ni Dad na siyang tinawagan ko kagad kanina. "She is awake, Dad." Malikling sambit ko sa kanya, sabay balik ng atensyon kay Esmeralda na ngayon tulala lang na nakatingin sa kisame. "She's okay now at kailangan niya lang ng pahinga. Bawal siya mapagod as of now dahil nagihilom pang sugat niya. Most importantly, no more stress for her, okay? I will take my leave now." Paalala ng doktor tungkol sa kalagayan ni Esmeralda. "Thank you, Doc Chavez." Tugon ni Dad sa kanya habang nakikipagkamay at kapagkuan, kagad na nagmarcha palabas. "How is she? Finally, she's awake at po pwede na siyang humarap sa media. Hindi ko sila mapatigil at mapatahimik, so I guess Esmeralda should do it again. Face the media and tell them that Liam is innocent, na hindi siya sinasakta ng asawa niya." Seryoso at mabilis na sabi ni mommy, tila walang pakialam sa kondisyon ni Esmeralda sa mga oras na ito. "Andrea!" Malakas ang tawag ni Dad sa pangalan ni mommy. "You are so insensitive, hon. Kagigising niya pa lang at di pa maayos ang lagay niya." Galit na sabi ni Dad habang nakapamewang na nakatayo sa harap ng kama ni Esmeralda. "Liam?" Dinig kong tawag sa akin ni Esmeralda na hanggang ngayon blanko ang tingin. "I don't have the courage to talk to her. Bukod sa alam ko na ako may kasalanan sa lahat, hindi ko alam ang gagawin ko kapag nalaman na ni Esmeralda ang totoo." Tahimik akong tumayo sa gilid ng kama niya habang seryoso lang ang nakatingin sa kanya.
Di ko tuloy maiwasang magalit sa sarili ko dahil nakita ko na naman ang mas malapit na mga pasa at sugat niya na ako may kasalanan. I didn't imagine that I can hurt a woman at sa ayaw ko man o sa gusto, asawa ko pang sinaktan ko. Talagang kayang baguhin ang galit ng isang tao na nagiging dahilan pa para makapalakit ng sobra at isa ako sa mga binago ng galit. Esmeralda? Tanging nasambit ko na magdagpo ang tingin naming dalawa. Puno ng sakit at lungkot ang mga mata niya. Puno ng hirap at pagdurusa na akong may gawa. Okay lang ang baby ko, diba? Buhay siya, diba? May kasunod niyang tanong habang himasan siya na papagsak sa balikat ko. Tumingin ako sa mga magulang kong kapwa seryoso lang nakaupo. Tila hinihintay ang magiging tugon ko kay Esmeralda. You should take a rest, Esmeralda. Lakas loob pang sagot ko sa kanya. Buhay ang anak ko, Liam. Diba? Tanong pa ulit niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko na mabilis kong iniiwasan. Liam, sumagot ka. Buhay bang anak ko, Liam? Anak mo yon kaya magkaroon ka naman ng konting pake? Sigaw niya habang masama pa rin ang tingin na ipinupukol sa akin. Esmeralda, calm down, iha. Pangaalo sa kanya ni Daddy. Paano ko kakalma kung hindi ko alam kung buhay pa bang anak ko o hindi na? Kaya't sumagot ka, Liam, hanggat may konting pasensya pa ako sa iyo. Mabilis na sagot ni Esmeralda na ngayon nakaupo na. You're not yet stable, Esmeralda, so calm down. Hindi nakakatulong ang pag-iinarte mo ng ganyan. Sabat ni Mommy na ngayon nakatayo na at masama rin ang tingin kay Esmeralda. So pag-inarte ho pala para sa inyong tanungin ko kung buhay pa bang anak ko o hindi na? Pambihira talaga kayo, Madam Attorney. Sigaw niya pabalik kay Mommy. Bastos ka talaga kahit kailan, Esmeralda. Sigaw ni Mommy na mukhang galit na galit na. Hindi mo deserve ang respeto mula sa akin, singhal niya. Ngayon, Liam, baring nasabi sa akin habang pilit tumatayo mula sa hospital bed niya. Buhay ba ang bata sa sinapupunan ko? Buhay ba ang anak ko? May diin at galit na tanong niya. Tell her the truth, son, sabat ni Dad. Tell her, total kasalanan naman niyang lahat. Sabat din ni Mommy na lalong nagpagulo sa akin ng mga oras na ito. Maling tinawagan ko sila para samahin ako rito nang sa ganon, tulungan nila ako masabi kay Esmeralda ang tungkol sa anak niya. Lalo lang nilang pinapalala ang sitwasyon at di sila nakakatulong sa mga oras na to. Mom, will you please stop and let me talk to her? Ines kong sambet kay Mommy na hanggang ngayon wala yatang balak tumigil. Liam, buhay ba ang anak ko? Malakas ang sigaw ni Esmeralda na akala mo hindi siya nangihina sa mga oras na to. Lalo ako nakaramdam ng kaba ng tila, naramdaman ko ang parang natutusok ng tingin sa akin. Ani mo yan mga oras handa siyang may gawing masama kapag nasagad ko ang pasensya niya. Esmeralda, pagtawag ko sa pangalan niya at akong aalalayan sana siyang maupo sa hospital bed. Pero mabilis niya ako natabig. Wala nang baby, Esmeralda. The baby did not survive, I'm sorry. Puno ng pagsusumamo kong sabi habang di makatingin sa kanya ng diretso. Inaasahan kong isang malakas na sampal mula sa kanya matapos sabing wala ng baby, pero nagulat ako nang basta siyang tumaligod at nahigang muli sa hospital bed niya. Kita ko ang pag-agos ng luha sa pisngi niya at ang sobrang lungkot sa kanyang mga mata. I want to hug her and tell her how sorry I am, pero wala akong sapat na lakas para gawin yon. Binugbog at halos patayin mo ko, Liam, at lahat ng yon. Tiniis at kinaya ko. Kinaya ko kasi umaasa ko baka balang araw mapagod ka sa pananakit sa akin. Masaya ka pa dahil finally nasingil mo na ako sa malaking kasalanan ko sa'yo. Sana masaya ka kasi pinatay mo ang anak ko. Alam mo, sana pinatay mo na lang din ako noon pa lang para hindi na ako nahihirapan. Kasi sa totoo lang parang patay na rin ako ng mga oras na to. I'm sorry, Esmeralda. I'm so sorry. Tanging nasabi ko sa kanya habang di pa rin makatingin ang diretso. Anak ko yon, Liam. Kaya hindi mababago ng bisit mong sorry ang sakit na nararamdaman ko. Umalis ka at isama mong mga magulang mo na nagbabalat kayo. Galit na sabi niya. Ito na sana ang huling beses na magkikita tayong lahat. Sobrang nagsisisi akong nakilala ko kayo at hinayaang guluhin ang buhay ko. Galit na sabi ni Esmeralda habang may masamang tingin pinupukol kina Mommy at Daddy. Hanggang sa ako ang huli niyang tinignan. Mga tingin kahit hindi niya sabihin, alam ko, puno ng galit at pagkamuhi. Sising-sisi akong ginusto at binahal kong tulad mong walang puso. Hindi na lang sana ako nahulog sa'yo. Siguro hanggang ngayon maayos ang buhay ko. I'm sorry, Esmeralda. Puno ng pagsumamo kong sabi. Huli na ang paghingi mo ng tawad, Liam. Pinatay mo ang anak ko. Ikaw mismo ang pumatay sa anak mong walang malay sa lahat ng galit mo sa akin.
Walang kapatawaran sa kayupan mo. Kaya umalis ka kasama ng magulang mo hanggat kaya ko pang magtimpi sa inyo. Esmeralda, let's talk. Hayaan mo kong humingi ng tawad sa iyo. Nakikiusap kong sabi. Umalis na kayo. Alis! Malakas niyang sigaw habang nakaturo sa gawin ng pintuan. Ayoko mang umalis at gawin ang gusto niya. Pero hinila ako ni Mommy para igiya palabas. Alam ko di naging maganda ang samahan namin bilang mag-asawa. Pero sa puntong to gusto kong bumawi sa kanya. Umalis ka na, Liam. Sigaw niya pang ulit. Let her take a rest, son. Sabat ni Daddy sabay ng pagpasok ng ilang nurse na siyang nagpalabas ng tuluyan sa akin. Umuwi ako tulad ng gustong mangyari ni Esmeralda kahit pa may mga taga-mediang humahabol sa akin. Talagang gustong malaman kung ba't na-ospital ang asawa ko para hanapan ako ng butas na ikasisira ng mga magulang ko. I cannot blame them. Mula pa kasi noon ako nang sakit sa ulo ng mga magulang ko at madalas nagdadala ng problema na po pwedeng ikasira na magandang reputasyong itinayo nila. I ignored them and went home. Umuwi ako di para iwasan sa Esmeralda, kundi para hayaan siyang mapag-isa at nang sa ganon kumalma siya. I also let myself to calm down dahil hindi ako makapag-isip ng tama at maayos habang nakikita kong nag-hysterical si Esmeralda. Kasalanan kong lahat. Alam ko at sobra ako nagsisisi sa huli na makita kong sobra palang nagawa ko sa kanya. Maaring wala na ang baby sa sinapupunan niya sa sinasabi niyang anak ko. Pero hindi ko magawang maniwala dahil natatakot akong tanggapin na ako ang naging dahilan para mawala siya. Sa dalawang araw na lumipas, habang hinihintay ko siyang gumising sa loob ng kwarto niya. Hindi magsinkin sa utak kong nagawa ko siyang bugbugay ng husto at umabot pa sa puntong halos burahin ng mga pasa at sugat ang itsura niya. I found Esmeralda sa puntong halos beautiful ever since I met her before. Pero habang tinititigan ko siyang walang malay, hindi ko maninag yung ganda niya dahil bukod sa mga pasa, panay din ang sugat na ako may gawa. Tama si Mommy at Daddy. Di nila ako pinalaking masamang tao para umabot ako sa puntong makasakit ng babae at ang asawa ko pa mismo. I lost my self-insanity when I got married to Esmeralda, especially whenever she is around me. Pakiramdam ko siyang may kasalanan sa lahat dahil sa pagiging makasarili niya. Nabawasan ang kalayaan ko sa buhay bilang lalaki. Mayaman at kilalang tao ako, that's why I want to do everything that's beyond my control. But because I got married with her and everyone knew about our relationship, I cannot do everything what I want. One mistake sa akin na naman nakatutok ang spotlight, bagay na pwede maging dahilan para hindi ko makuha ang kumpanya ng lolo ko. Kaya kahit gusto kong magliwaliw ng higit pa sa kaya ko, hindi ko magawa. Nang makauwi ako, mas pinili kong mapag-isa at magpakalasing hanggang makatulog na lamang ako. Bagay na hindi ko dapat ginawa dahil kinabukasan pagbalik ko ng ospital, wala na si Esmeralda. Umalis na at kahit sinong tanungin ko, hindi nila alam. May sumundo sa kanyang para mga bodyguard. Sabi ng nurse na naabutan ko sa kwarto. Anong oras sila umalis? Kunot na akong tanong ulit. Mga isang oras na po nakalipas, sir. Tugon ito sa akin. Dahil sa naging tugon ng nurse, mabilis ako naglakad papunta sa parking lot ng ospital. Pero agad ding natigilan na makita ang doktor na tumingin at nag-alaga kay Esmeralda na siya rin nagsabi sa akin tungkol sa kamag-anak nito na may planong umanong kasuhan ako at mag-alaga sa asawa ko oras na magising siya. Imposibleng wala siyang alam kung sinong sumundo kay Esmeralda, kaya agad ko siyang hinanap para tanungin at kumprontahin. Where is Esmeralda? Where is my wife? Galit na tanong ko sa kanya. Di nakataka sa akin ang pagkagulat sa mukha niya. Marahil di niya inaasahan na sa kanya ko mismo hahanapin sa Esmeralda. Who is her relative that you're referring to yesterday? At akala ko ba kakasuhan niya ako? Ba't hanggang ngayon wala ako natatanggap na complaint? Magkasunod ko pa ulit tanong. Pero halatang kawalan ng pake ng doktor ang nasa harapan ko. Speak up, Doc. Kung ayaw mong tanggalan kita ng trabaho, where is my wife? This time I did not stop myself shouting because of too much anger. Gusto ko magwala sa di malamang dahilan, lalo nang makita kong wala na si Esmeralda sa silid niya. I still need to talk to her dahil di pa maayos lahat sa pagitan namin. Marami akong kasalanan na dapat makapag-usap kaming dalawa. I'm sorry, Mr. Salvador, but I cannot tell you everything. And please let your wife recover first. Wala akong alam sa nangyari sa inyo pero sapat nang paliwanag sa akin ang mga pasa at sugat niya. Lalo ng pagkawala ng anak ninyo at masyado masakit yon para sa kanya bilang babae. Kaya hayaan mo muna siyang maging malaya at malayo sa iyo. Sabi niya sa seryosong tono ng boses habang nakatingin ng seryoso din sa akin. But just be happy. That's all that she wants for you and from you.
putol pa niyang muli sa dapat sasabihin ko. Sa huli, gusto niya pa rin maging masaya ka sa kabila ng sakit na dinulot mo. I gotta go, Mr. Salvador. Makahulugan niyang sambit bago ko tuluyang tinalikuran. Pinroseso ko sa isip ang huling sinabi ng doktor. Hinayaan ang sariling nakasalampak sa semento. Pakiramdam ko ng mga oras ito, sobrang sising-sisi ako. Bukod sa hindi ko siya naabutan sa kwarto, ramdam ko sa aming dalawa akong lubos na nagkasala. Kasalanan ko kaya humantong sa gantong pangyayari kung sa natauhan siya at iniwan ako. Bagay na matagal ko nang gustong mangyari mula pa nung ikasal kaming dalawa. Dapat nga masaya ako dahil finally I'm free. Pero hindi ka alam kung ba't di ko magawang magdiwang. Imbes umuwi, minabuti kong dumiretso sa bar ng pinsan kong si Jared para uminom ng sa ganon mahimasmasan ang utak ko. Sinabi ko rin lahat na nangyari sa kanya dahil pakiramdam ko sasabog ang utak ko ng mga oras ito. Gago ka, Liam. You lost your child? Namatay ang dapat anak mo dahil sa kayupan mo. Tama lang na iwan ka ni Esmeralda. Puno ng galit niyang sabi. Nabinaliwala ko lang. Tama siya. Gago ako. Eto na sanang huling beses na magkikita tayong lahat. Sobrang nagsisisi ako na nakilala ko kayo. Hinayaang guluhin ang buhay ko. Sising-sisi ako na ginusto at minahal ko ang katulad mong walang puso, Liam. Di na lang sana ako nahulog sa'yo. Sigurado hanggang ngayon maayos pang buhay ko. Tahimik lang ako habang dinadama ang alak sa lalamunan at di ko tuloy maiwasang maalala ang mga salitang huling bitnitawan ni Esmeralda sa akin. I guess because she is right. I ruined her life. I ruined Esmeralda Bellamy Vergara's life. I tried to find Esmeralda pero bigo akong malaman kung nasan siya. Siguro sadyang ayaw niya talagang magpakita sa akin. I cannot blame her dahil kung akong nasa sitwasyon niya, lalayo rin ako at sisiguraduhin hindi ako makahanap ng kahit sino. I became so stressed on finding where Esmeralda is. Halos gabi-gabi akong di makatulog. Dahil pakiramdam ko narinig kong boses niya na umiiyak at nakikiusap sa akin, tigilan na ang pananakit sa kanya. Naging karamay kong alak para malimutan ang tungkol sa kanya. Para na rin di ko marinig ang iyak niyang halos sumisira sa matinong kong pag-iisip. Natatawa na nga lang ako sa sarili ko eh, dahil kahit alam kong wala siya sa bahay namin dalawa. Nagawa akong matakot dahil sa pag-iyak niyang paulit-ulit kong narinig sa isipan ko. Naging takas ko na lang din ang paglalasing para matigil ang pagsisisi ko sa sarili tungkol sa batang na wala sa sinapupunan ni Esmeralda. Nakasuhan ako na hindi ko kilalang kamag-anak ni Esmeralda gaya na sabi ng doktor noon sa akin. Ayaw nito magpakilala at tayong AJV na initial lang binigay sa akin ng abogado dahil doon lalo naging matunog ang pangalan ko sa mga issue. Isama pa ang biglang pag-alis ni Esmeralda na laging dahilan para maraming haka-haka at espekulasyon ang narinig ko na keso iniwan ako ni Esmeralda dahil babaero ko at isang failure sa pamilya Salvador. Ganoon pa man kahit alin sa mga sinabi nila hindi ko na binigyang pansin. Dahil alam kong walang maniniwala sa akin. Naging laman ako ng mga bar at halos gabi-gabi akong umiinom. Tinataboy na nga lang ako ng mga bouncer dahil kung hindi ako inaabot ng umaga sa pag-iinom, madalas sentro ako ng kaguluhan. No one wants to be with me at halos i-reject na ako ng lahat. Nasirang dating napakaganda kong imahe sa mga tao. Dahil doon, pakiramdam ko. Napakasama akong tao dahil lahat inaayawan ako. Naging sakit ako sa ulo ni mommy. My mom did everything that she can para lang ilaban ang patong-patong na kaso na inihain laban sa akin at di naging madali ang lahat para sa kanya kahit marami pa siyang koneksyon. Bagay na ipinagtataka ko. Dahil sinong relative na yun na Esmeralda para magawa niyang ipitin ako sa mga kasong inihain ng EJV na yon laban sa akin. Nagbago ang pakikitungo ni mommy sa akin ang dahil sa sunod-sunod na problema na ibinigay ko sa kanya. At kahit hindi niya sabihin, alam ko, pagod na pagod siyang linisan at pagtakpan lahat ng kalat at kagaguhan na ginagawa ko. Napawi lahat ng pangamba ni mommy, lalo na ako nang tumawag ang abogado ko at sinabing nakadrop ng kaso. Because of that, I felt so confused and so livid to know who is that EJV na kasama ni Esmeralda sa mga panahong ito. Ngunit sabay ng pagkawala ng mga kaso laban sa akin ay ang unti-unting pagkakaroon ng sakit ni mommy. Nang dahil paroon, nagalit at sinisi ako ni Dad dahil para sa kanya, kasalanan ko raw ang lahat ng kamalasan na nangyayari sa amin. Madalas sumakit ang ulo ni mommy at kung minsan nawawalan siya ng malay, kaya naging madalas siya sa ospital para malaman kung ano ba talagang sakit niya. And it turned out na may brain cancer siya.
and mom having cancer is a big problem for me. Dahil mula nang malaman yun ni dad, walang araw na hindi niya sinisi sa akin lahat, pati na rin ang unti-unti ring pagharap namin. Halos pareho na silang nagtatrabahong dalawa. Pinilit kong magpunta si mommy sa ibang bansa para makapagpagamot, pero sadyang matigas ang ulo niya. Kaya para makaiwas siya sa stress na dulot ko, pinili kong lumayo sa kanya para nang sa ganon, di na siya mabigyan pa ng problema. Gabi-gabi pa rin ako nagiinom at lasing. Kaya naman kung minsan hindi ako nakakapasok sa opisina, dahilan para magalit na naman sa akin si mommy. Isang beses nang puntahan niya ako sa condo unit ko, baka sa itsura niyang di maganda ang pakiramdam niya, pero sinisikap ipakita sa akin na okay siya. Di kasi ako madalas umuwi sa mansyon namin dahil napapadalas din ang pagtatalo namin ni dad. Kaya naman minabuti kong bumukod na lang din at iwan sila. Ilang araw na ako naguguluhan at hanggang ngayon napapaisip sa iba't ibang problema ang kinakaharap ko. Kaya halos hindi ko na malayan, nagsalita pala si mommy. "You're still thinking about her and that HIV?" Kunot noon niyang tanong sa akin na tayong isang seryosong tingin lang ang naging tugon ko. "Oh, come on, son. Huwag mo nang isipin pang babaeng yon. She's not the one who left you, so stop sulking. You don't deserve Esmeralda." Mataray niyang sabi, sabay simsim sa wine na bagong sali niya lang. At dahil sa sinabi nga ni mommy, hindi ko tuloy napigilang sa mansyo ng tingin. "She's still my wife at alam mo yon, mom. Marami akong pagkakamali sa kanya kaya gusto kong malaman kung nasan siya at kung maayos ba siya." Inis kong saad habang nakaupo sa swivel chair ko. "I'm sure kasama yun ang kusinong lalaki, Liam. And can you stop acting like you did not want this to happen? You want her out of your life so you can be with Valerie. Kaya ano tong inaarte mo ngayon?" Puno ng sarkasmo at iritasyon na tugon naman niya sa akin, na lalo pang nagpainit ng ulo ko. Pero ang isiping nanay kong nasa harapan ko, pinigil kong galit at inis na ramdaman ko dahil sa sinabi niya, "I'm tired, mom. At is about busy ako. Let's talk when I got home." Tanging nasabi ko na lang sa kanya bilang pagsuko sa usapan alam kong gusto niya namang buksan. Mula kasi nang umalis si Esmeralda at makasuhan, madalas kaming magtalong dalawa tungkol sa asawa ko. Hindi ko man masyadong kilala si Esmeralda, lalo na bilang babae, pero alam ko na hindi niya ugaling sumama kung kanino lang. Maaring hinusgahan ko siya na maraming beses at tinawag sa pangalan na wala namang basihan, pero lahat yon dahil lang sa galit ko sa kanya at sa sitwasyon naming dalawa. Tama si mommy. Matagal ko nang gustong mawala si Esmeralda sa buhay ko, kaya dapat ngayon wala na talaga siya, matuwa ako. Pero di ko alam kung bakit pakiramdam ko. Tila nalunod ako sa sobrang pagsisisi. At siguro tama ang kasabihan, nasa huli ang pagsisisi dahil huli ko na nang ma-realize na ang pagkakamali ko. Ginawa kong abala ang sarili sa trabaho para makalimutan siya at di naging madali sa akin gawin yon. Dahil tuwing pipikit ako sa gabi para matulog, mukha niya nakikita ko habang umiiyak at nakikiusap na tumigil na ako sa pananakit sa kanya. Kaya gabi-gabi mas pinipili kong maglasing nang sa ganon, makatulog ako na mahimbing. Lumipas sa maraming buwan, ganon ang ginagawa ko. Bagay na alam kong nakatulong dahil isang umaga, gumising akong pakiramdam ko'y normal na lang ulit ang lahat. Yung tipong hindi ko kailangan isipin ang ibang bagay, lalo na siya dahil mas dapat kong pagtuunan ng pansin ang sarili ko. Lumipas ang ilang taon, nawala na ako naging balita sa kanya, kaya naman tuluyan ko ng tinatak sa isip kong hindi siya dapat hanapin. Isa pa, me and Valerie have a good relationship. For the past years, I became the new owner and CEO of my grandfather's company. Bagay na matagal ko nang ninais na mapasakin. At dahil ako ng may-ari ng bagong Salvador Hotel, naging matunog ang pangalan ko pero hindi na dahil sa issue, kundi bilang isa sa magaling na hotelier sa bansa. I just realized na panahon na rin siguro para tumigil akong hanapin sa at pagsisisi sa sarili tungkol sa mga nangyari. Di lang kasi ako nagkamali sa aming dalawa dahil di naman mangyayari lahat ng yon kung di niya ginustong makasal sa akin. One of my amigas told me that she saw your wife. Balita sa akin ni mommy na bastang pumasok sa opisina ko, naupo sa couch. Dahil sa sinabi niya, hindi ko maiwasang mag-angat ng tingin kahit paabala ako sa ginagawang business proposal para sa isang big investor. She's with another man, an old man rather. Iritadong sabi ni mommy sabay irap. Talagang sa Amerika pa nagkalat ng kalandian niya. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi nga ni mommy, nasa Amerika pala siya sa mga taong nagdaan kaya hindi ko siya mahanap. Looks like she is a real whore.
Inis na saan ni Mommy habang pinapakita sa akin ang picture na kuha sa restaurant kung saan masayang kumakain si Esmeralda, katabi ang matandang lalaki. Nagtagis ang bagang ko dahil sa kinakita, kaya't pinakatitigan ko maigi ang picture. Pakiramdam ko'y nakita ko ng mukha ng lalaking yon. Hanggang naalala kong siya yung naghatid kay Esmeralda bago ko siya sakta nung araw na mawala ang anak naming dalawa. So all these years, kasama niya lang ang tarantadong yon. Akala ko ba, hindi niya kilala ang gagawin yon tapos malalaman ko nasa ibang bansa silang dalawa? Sinisikop ang sarili ko dahil sa nangyari. Dapat lang naman pala talaga yun sa kanila. She cheated on me. Iniwas ko ang tingin ko sa telepono ni Mommy. Pirit pinakakalma ang sarili ko dahil ayokong mahalata niyang apektado ako. Dahil sa totoo lang gusto kong magwala ng mga oras na to. Masyado kong sinisi ang sarili ko samantalang mukhang talaga naman silang may relasyon na matandang yon. Excuse me sir. Biglang saan ang sekretary kong kapapasok lang. Your new business partner wants to set an appointment with you, sir. Seryoso niyang saad sa nagtatanong na boses. When and where? Maikling tugon ko. Tomorrow at 10 o'clock in Vergara Hotelier, sir. Okay, set me an appointment with him. You may go now. Seryoso kong sambit bago tuloy ang binalik ang tingin sa ginagawa. New business partner eh, Vergara? Kunot noong tanong bigla ni Mommy. Maraang tami sa mundo kaya sigurado namang hindi si Esmeralda yon. Isa pa, mahirap lang siya sa pagkakaalala ko. Iritado kong tugon. Napabuntong hininga ako na maalalang sinabi sa akin ni Lolo na kailangan ko raw mapa-oo at mapapayag sa partnership ang Vergara na tinutukoy niya dahil isa sila sa mga pinasuccessful na companies ngayon. It's EJV. It's my chance to know him and Lolo wants me to have a partnership with his company. Kapag nagtagumpay ako sa gusto ni Lolo, he will set me as the new CEO of his company. Puno ng kumpiyansa kong sabi. Kinabukasan, normal na araw para sa akin pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko may kakaiba sa araw na to. Pero dahil abala ako sa mga meetings ko, binaliwala kong bagay na yon. 9 o'clock nung umalis ako ng kumpanya para pumunta sa kumpanya ng bago kong business partner na ngayon ko tuluyang makikita at makakausap ng personal. Madalas kasi mga sekretary namin na nag-uusap, di kaming dalawang nag-uusap sa telepono. This way, Mr. Salvador. Giya niya sa akin ang sa tingin ko, ay, sekretary papasok sa isang opisina. Kaya naman ngumiti ako sa kanya bilang tugon. Inayos ang necktie at pinagpaganang coat bago tuloy ang pumasok nang sa ganon. Nagurat ako na makitang babaeng basta na lang naglaho nooy nasa harapan ko na ng mga oras na to. I thought EJV is a man. So what she's doing in front of me right now? She really looks so different from before. She is a fine woman who is wearing a very beautiful yet sophisticated smile. Good morning, Mr. Salvador. Nakangiting bate sa may lahat ng kamay. Good morning, Miss Vergara. Or should I say, Mrs. Salvador? Pabiru kong tugon sa kanya sabay tanggap sa kamay niyang nakalahad. Gulat man, di ko pa rin pinahalata sa kanya sa halip. Ginisihan ko pa. Esmeralda's POV. So are you ready to face him now? Tanong sa akin ni Dad na nakatayo sa hamba ng pintuan habang abala ko sa pag-iimpake ng gamit. Of course, Dad. It's been 5 years kaya ready na ako. It's business kaya walang problema sa akin. At isa pa, miss ko ng Pilipinas. Nakangiti kong tugon sa kanya. Hindi mo kailangan gawin to, Esmeralda, kung napipilitan ka lang. Sambit niya pang muli, kaya tinigil kong ginagawa at humarap sa kanya. Dad, how many times do I have to tell you na ayos lang? Isa pa, ako may gustong umuwi ng Pilipinas. Ako ang may gustong mag-take over sa business because I want you to take a rest for a while. Kung iniisip mo ang pagkikita naming dalawa, trust me, nakamove on ako at di na ako takot sa kanya. Seryoso kong sabi, pagkatapos binigyan siya ng matamis ng ngiti. You cannot blame me. Ayoko kasing masaktan ka na naman ng lalaking iyon. May bahid ng galit sa boses niyang sabi. Bagay na alam kong di mawawala sa ama ko dahil hindi ko siya masisisi kung galit siya sa taong tinutukoy niya. He is my father at masaya ako na may isang tao kong karamay ngayon na nag-aalala para sa akin. Bakit ka kasi nakipag-business partner sa kanya? Kung ayaw mo naman palang magkita kami, Dad. You already know na kapag nasa Pilipinas tayo, I will be the one who'll take care of the company. Pinigilan kita tungkol sa bagay na yon and yet, tinuloy mo pa. E di kasalanan mo, Dad? Natatawa at pabiro kong saad, sabay tayong muli para kunin ang maliit na pakpag ni Sienna. Alright, sinisisi mo ko kaya I surrender. But I want you to know that I did that partnership with his company because I want him to know and see that you are successful now, anak.
Gusto ko makita kung paano siyang magsisi na sinayang kanya. Madamdamin pang sad muli ni Daddy. Hindi ko tuloy maiwasang mabaluha dahil mula pa noon na nagpakita at nagpakilala siya sa akin bilang tatay ko, di siya nagkulang bumawi sa lahat ng bagay, pati pagtulong sa akin bumangon muli para sa sarili ko. Kung hindi sana kita ini... Dad, enough! Putol ko sa sasabihin na naman niya. You've done a lot of things for me, kaya tama na ang pagsisi sa sarili mo, okay? I'm forever grateful dahil hindi ako nabigong makilala ka. Remember, Dad? Wala ako kailangan patunayan sa kanya dahil kay Sienna pa lang sa aming dalawa, talo na siya. Isa pa, I am who I am today because I chose to be like this. And it's because of you, not because of him, so stop acting like a kid and take care of Sienna. Baka paiyakin mo na naman ako. Masungit kong sabi dahil nararamdaman ko na ang pag-iinit ng mata ko dahil sa nagbabadyang luha. Dad is always like this. Nakakatakot masaktan akong muli kaya paulit-ulit sinisiguro kong ayos ng lahat ng bagay sa akin. My father found me at my worst date at yun ay noong mga panong nasa ospital ako. Matapos bugbugin ni Liam at akalaing nawala ang anak ko. Mag-isa ako noon matapos kong itaboy si Liam kasama ng mga magulang niya. Handa sana akong sumigaw muli noon dahil akala ko bumalik ulit si Liam sa hospital room para paikutin ako sa paliwanag niyang bulok. Pero agad ding natigilan na makita ang isang lalaki na sa tingin ko, nasa mid-40s, na mabilis kong namukhaan. Malabo mang paningin ko ng oras na yon, tanda kong siya yung lalaki sumambot sa akin sa muntikan kong pagbagsak na magkita kami sa ospital at mismong naghatid sa akin sa bahay nung araw na mismong binugbog ako ng husto ni Liam. Ano pong kailangan ninyo? Walang lakas kong tanong sa kanya. I am your father and I'm looking for you. Malungkot niyang saad ang di pinuputol ang tingin sa akin. Dahil sa sinabi niyang yon, nagtuloy-tuloy sa pag-agos ang luha ko. Marami akong gustong itanong at sabihin sa kanya dahil bakit masyado siyang nahuli para magpakita sa akin. Nagpaliwanag siya habang umiiyak at buong puso naman akong nakinig sa kanya. Di niya raw alam na nagkaroon sila ng anak ni Mama dahil nung huli silang nagkita ay ibang lalaki na raw ang madalas kasama ni Mama sa bar. Nalaman na lang daw niya ang tungkol sa akin na maghanap daw ng mga tauhan niya ang bahay namin at makausap si Mama. Di agad siya nagpakilala sa akin ng malaman na ako ang anak niya dahil sinabi raw ni Mama, sobrang galit ko sa kanya. Bagay na kahit kailan hindi ko naramdaman para sa ama ko. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad noong araw na yon. Sa halip sumagot ako, yumakap lang ako na mahigpit sa kanya habang umiiyak. At sa oras ding yon pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa. Meron na akong kakampi sa buhay. Ilayupin niyo ako. Ayoko na po rito. Sad ko sa gitna ng mga paghikbi ko. I will, my princess. I will. Stop crying. Kagaya ng hiling ko sa kanya. Kinabukasan mabilis niya inayos lahat kaya't nakalabas ako ng ospital. Dahil sa sobrang lungkot at pagod, natulog lang ako at ang pagising ko nasa Amerika na kami. Sakay ng pribado niyang eroplano. May dabuti ni Dad dalhin na lang ako sa Amerika nang sa ganun daw makalimot ako sa lahat na nangyari. Bagay na pinagpapasalamat ko sa kanya dahil sa wakas malayo na ako kay Liam. Mommy, I'm done. Maayos na po lahat ng gamit ko? Naputol ang pag-iisip ko na masayang pumasok si Sienna habang hilahilang maliit niyang luggage bag. Grandpa, help me fix my things, Mommy. Masaya niya pang sabi muli sabay yakap sa binti ni Dad. Are you ready to go to the Philippines, my baby? Masayang tugon ko sa kanya, sabay lahat ng dalawang braso ko para yakapin siya. Yes, Mommy. Excited na din po ako sumakay sa airplane? Alright. Halata nga, anak. Mukhang mas marami ka pang dalang gamit kaysa sa akin. Natatawa kong sabi muli sabay pisil sa mataba niyang pisngi. Of course, Mommy. Dala ko lahat ng dress kong binili ni Grandpa. He told me po kasi na baka magkita kami ng daddy ko kaya dala ko lahat ng magagandang damit ko. Inosenteng sambit niya habang nakayaka pa rin sa leg ko. Dahil sa sinabi niya nagkatinginan kaming dalawa ni Dad, napawang nag-uusap. You want to meet him? I asked her na agad na namang tinangoan bilang sagot. Okay, you'll meet him kapag nasa Pilipinas na tayo but give Mommy some time, okay? Let me talk to him first before I let him know and see you. Go to our room na. Susunod ako sa'yo at maaga pa tayo bukas. Sad ko sabay halik sa ulo niya. Okay, Mommy. Good night po and I love you. She said and kissed me on my cheeks. Good night, Grandpa. Paalam niya rin kay Dad at saka mabilis na umalis sa kwarto ko. Di ko tuloy maiwasang mapagabugan ng malakas ng hangin dahil sa sinabi ng anak. Talagang gusto niya rin makilala ang ama niya at hindi
ko iyon po pwedeng pigilan. You will let my apo see him? May diin ang boses sa tanong ni Dad. Wala naman akong planong itago siya, Dad. Malungkot kong tugon. Tell me pag ayaw mong tumuloy, ayos lang sa akin. Ayoko masaktan ka ulit dahil sa kanya. Ayoko rin masaktan ang apo ko. I'm okay, Dad. Uwi tayo ng Pilipinas. Di pwedeng iiwas lang ko lagi sa kanila. I will not let him hurt my daughter. Never, tugon ko. That's my daughter. Nakangising saan naman muli ni Daddy. Let Farah finish, Dad. Naghihintay na sa iyong apo ko. Spend time with her dahil kapag nasa Pilipinas tayo, limitadong oras mo para sa kanya dahil sa trabaho. Sabi pang muli ni Daddy sabay gulo sa buhok ko. At bilang tugon ko sa kanya, yumakap ako sa kanya. Sobrang saya kong nakilala ang ama na matagal ko nang ninanais at wala nang masasaya pa lalo sa buhay ko na sabihin niyang buhay ang anak ko. Kaibigan niyang doktor na gumamot sa akin noon sa ospital at sinabing pinalabas lang nitong patay ng sanggol para tuluyan na akong bumitaw sa pagsasama namin ni Liam. Di naging madali para sa akin na malaman kong wala ng anak ko, pero nabuhay na akong muli ng malamang buhay ang naging bunga ng pagmamahal ko sa lalaking kahit kailan hindi ako minahal. Luciana Adriel Vergara Salvador, my 4-year-old daughter with Liam Salvador. Bagay na sigurado ko hindi niya alam na nag-exist pala sa mundo. Pero si Shana, alam at kilala ko sino siya. Dahil hindi ko hinayang maging isang malaking tanong para sa kanya kung sinong ama niya. Gabi, nang dumating kami sa Pilipinas, kaya inuna namin magpahinga ni na Daddy sa bahay na bili niya bago kami umuwi rito. Halos naghihilig pa sa Shana dulot ng sobrang pagod dahil walang ibang ginawa kundi ang dumaldal pong biyahe. Kinabukasan maga ko nagising kaya naman nag-asikaso na ako para sa pagpasok sa Vergara Hotelier kung saan ako ang bagong CEO. Tulog pa sa Shana kaya naman hinalikan ko na lang muna siya sa ulo at agad bumaba sa kusina kung saan nabutan ko si Daddy umiinom na ng kape. Dad, ikaw na ang bahala kay Shana? Sabi ko habang nagsasari ng malamig na tubig sa baso. I will, my princess. Are you ready? Always been ready, Dad. Nakangiti at puno ng kumpiyansa kong tugon sa kanya. Today is the day kung saan magkikita kaming muli ni Liam after 5 years. Hindi bilang magkaibigan or mag-asawa, kundi bilang mag-business partner na lang. May meeting ako with him ngayon lang dahil napag-alaman ko mula kay Dad na gusto na makipag-partnership ng kumpanya ni na Liam mula sa kumpanya namin. I heard it is his chance to prove to his lolo that he is deserving to be the next CEO of their company. He is coming, ma'am. Dinig kong sabi ni Farah na secretary ko sa intercom. Kaya inihanda kong sarili at ngumiti ng maayos dahil anumang oras magkikita na kami. Good morning, Mr. Salvador. I said and offered my hands for shake hands when I saw him enter my office. Shock was plastered on his face, bagay na di nakawala sa mga mata ko. Sandali ko siyang pinasadahan ng tingin at pansin ko, bukod sa mas lumaki ang katawan niya, wala namang ibang nagbago sa kanya. Good morning, Miss Vergara, or should I say, Mrs. Salvador? Tugon niya sa nakangising mukha, sabay tanggap sa kamay kong nakalahad. Halatang di pa rin siya nagbago, masyado pa rin bilib sa sarili niya. Tingnan natin kung matawag niya pa akong Mrs. Salvador kapag nalaman niya ang totoo. Have a seat, Mr. Salvador. I said while smiling to the man who is in front of me right now. Pansin ko mga tingin niyang tila sinusuri ang kabuuan ko. Maaring sa mga oras ito hindi siya makapaniwala. Magkakarap kaming dalawa ngayon matapos ng ilang taon. So, you're here for? Pagsimula kong sabi habang di nakatingin sa kanya. I'm here to have a partnership with Valderrama Hotelier. And since you are the CEO, I guess papayag ka? Kumbinsido niyang saan muli dahilan para magangat ako ng tingin at taasan ko siya ng kilay. Sandaling namutawi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa dahil hindi ako makapaniwala sa pinapakita niya sa amin. Nakayabangan niya yun. Kaya naman bago pa ako masuffocate sa presensya niya, nagsalita na ako ulit. Don't you think you're being overconfident, Mr. Salvador? How can you be so sure na papayag ako sa partnership na gusto mo? Is your company even good to have your guts to say that? Baka naman mamaya bumagsak kami. Dahil lang sa pagkakaalala ko, palpak ka sa lahat ng bagay. Nakataas kilin itong sabi nang di nakatingin sa kanya. Where have you been, Esmeralda? Seryosong tanong niya na hindi ko inaasahan. Umakto kung di narinig ang tanong niya, tsaka na tinuon ang atensyon sa laptop para pakita sa kanyang design ng bagong building na itatayo namin. So as you can see, Mr. Salvador, here is my sample design for our upcoming project. Take a look at kung may suggestion ka, sabihin mo kagad sa akin.
seryoso at formal kong saad, sabay balik ng tingin sa kanya. Sakto nagtama ang tingin naming dalawa nang mabilis ko rin siyang iniwasan. Hindi mo ba ako bala kamustahin muna, Esmeralda? Talagang trabaho ba kaagad ang pag-uusapan natin? May iritasyon sa boses niyang tanong, dahilan para taasan ko siya ng kilay. Mr. Salvador, we are on a meeting at this time. Hindi tayo nandito para magkamustahan. Seryoso kong tugon sa kanya. Tsaka ba't kita kukumustahin? Importanteng tao ka ba sa buhay ko? May sarkasmong saad kong muli. Nasaan ang lalaki mo? Galit na tanong niya dahilan para samaan ko siya ng tingin. Ang lakas ng loob niyang magtanong ng ganon. Gayong ngayon pa lang ulit kami nakita after 5 years. Ang tagal nang lumipas at di pa rin talaga siya nagbabago. Mayabang pa rin at mapanghusga. Agad sumidhi ang inis ko sa kanya dahil sa naging tanong nito. Pero dahil ayoko magpa-apekto sa kanya, umakto akong walang pakialam kahit gusto ko siyang itulak paalis ng opisina at wag nang ituloy ang meeting namin. You can leave my office now. Tapos na ang meeting natin. I declined your partnership offer, Mr. Salvador. May otoridad kong sabi. Bakit ayaw mo? Dahil ba ayaw ng lalaki mo at plano mo lang paasahin ako? I shit need this partnership, Esmeralda. I need Valderrama Hotelier para maging CEO na ako. Galit na galit niyang sigaw sa akin. Ang kapal talaga ng mukha. Kundi sana ako ganito kausapin, di naman naabot sa gantong lahat. I don't care, Liam. Leave my office now. Sigaw ko rin pabalik sa kanya. Hindi ako makikipag-partnership sa inyo, lalo na sa iyo. Segundang sabi ko. Tumawa siya na malakas nang may pangaasar. Dahil ba ayaw ng lalaki mo, ha, Esmeralda? Ako sa niya sa akin habang nanilisik ang mga mata sa galit. Napailing na lang ako sa mga akusasyon niya. Oh, come on, Esmeralda. Sinong lalaki mo? Nakangising tanong niya ulit. Halatang gusto kong inisin at galitin pero sorry na lang siya dahil di na ako yung dating Esmeralda ang kilala niya. Di na ako basta-basta maapektuhan sa mga sasabihin niya. Akmang sasagutin ko sanang sinabi niya nang mapansin kong pagpasok ni Farah sa opisina ko. Excuse me, Ma'am Bellamy, but EJV is on the line and he wants to speak with you. Okay, thank you, Farah. Tugon ko sabay kuha ng telepono at tapat sa tenga ko. I'm busy da... Mommy, I miss you. Di ko na ituloy ang sasabihin sana sa pag-aakalang si Daddy ang nasa kabilang linya dahil malungkot ang boses ng anak ko na si Sienna ang bumungad. Excuse me. Sambit ko sa lalaking nakaupo sa harapan ko. Tila kuryoso kung sinong kausap ko. Alam ko nasa kalagitnaan ako ng meeting kay Liam pero tumawag ang anak ko at alam kong malungkot. Yes, baby. Uuwi ako ng maaga. I will cook your favorite dinner. Saad kong muli sa kabilang linya habang nakatayo at nakapamewang. Dito rin nakawala sa akin ang mapanuring tingin ulit ni Liam. Yes, baby. Let me finish my work, okay? Uuwi ako after this. Bye. I love you. Sabi ko bago tuloy ang ibinaba ang tawag. So unprofessional, Esmeralda. We're on a meeting tapos nakuha mong makipagharutan sa lalaki mo? Iritalo niyang sabi nang makabalik ako sa upuan. Binaliwala ko ang anumang sinabi niya. Let's have another meeting next time, Mr. Salvador. You seem so irritated today. Walang buhay kong saad sa kanya habang nakaturo sa pintuan ng opisina ko. All along, I thought that EJV is a relative but shit it. He's your other man at siya rin ang matandang lalaki na itinanggi mo noon sa akin. Pasigaw niyang sabi sabay hampas sa lamesa ko habang masama ang tingin sa akin. Pinakalma kong sarili bago gumante ng tingin sa kanya. Hanggat maaari ayoko siyang patulan pero sadyang sinasagad niyang pasensya ko. Nakipagsukatan ako ng tingin sa kanya at kita ko sa mata niya ang labis sa pagkainis at galit. Bagay na hindi ko mawari kung saan galing at anong pinaguhugutan niya. Di ako nakikipag-meeting sa'yo para panghimasukan ng personal kong buhay, Mr. Salvador. My secretary will call you to reschedule our next meeting, so now, leave my office. Malumanay kong sabi sa kanya. Ako na ang utang pumutol sa tagisan ng tingin naming dalawa dahil alam kong di naman matitinag ang lalaking to at ipipilitan ko namang gusto niya. Pambihira talaga si Liam kahit kailan. I felt so guilty back then when our baby died dahil sinisi kong sarili ko na kung tutuusin kasalanan mo naman talaga, Esmeralda. You cheated on me with that old man? Punong-puno ng galit niyang sabi, sabay hampas muli sa lamesa ko. Dahilan para magulat ako ng sobra.
I talk to my inner self to calm down and let my breath out. Alam kong darating ang araw na magkikita kaming dalawa ni Liam, kaya naman nangako ko sa sarili ko na hindi ako matatakot sa kanya. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at nilabanan muli ang galit na tingin niya. Akala siguro niya masisindak ako sa kanya. We are not that close, Liam, so stop acting like you know me. Stop accusing me without knowing everything. Huwag kang umasta na parang asawang niloko. Leave my office, now! Malakas kong sigaw habang nakaturo ang daliri sa pintuan ng opisina ko at hindi pinuputol ang masamang tingin sa kanya. 5 years had passed, Esmeralda, but you cannot erase the fact that I am your husband and you are my wife. So what you did 5 years ago was cheating. Niloko mo ako, Pes. Tingnan mo ko nung kaya kong gawin dahil sa panloloko mo. Pasigaw niya ring tugon sa akin, tsaka mabilis na nagmarcha palabas ang opisina ko at padabog na isinara ang pinto. Hindi gaanong pagbabalik ang inaasahan ko at mas talong hindi agtagpo naming dalawa ni Liam ang gusto kong mangyari kaagad. Pero mukhang tadhana ang may gustong mangyari kaagad. At magkita kami at buksan muli ang usapin tungkol sa nakaraan naming dalawa. He thought that my father is my other man. Great! Tinoon ko ang natitirang oras sa trabaho mula sa pag-check ng mga papeles at pagkilala sa mga empleyado ng kumpanya ni Dad. Hindi kasi lahat sa kanila aware na ako na ang bagong CEO ng kumpanya, kaya minabuti kong ipakilala ang sarili ko. Kinalimutan ko kung anumang nangyari sa meeting namin ni Liam. Sa halip, tinatak ko sa isip ko na hindi kami magkakaroon dalawa ng maayos na usapan kahit pa business partners kami. I don't know what Liam meant about his last words to me before he left my office. Pero walang pakialam ko ano man yon dahil sa totoo lang, naiinis ako sa kanya. Paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol kay Shiana kung ngayon pa lang halos buga niya na ako ng apoy sa sobrang inis niya? Malamang tatanungin ako ng anak ko pag-uwi tungkol sa ama, pero bahala na ako nung pwedeng idahilan. Ayoko rin kasing umasa siya na makikilala kagad ang ama. Tinapos ko lahat ng trabaho meron ako para nang sa ganon makauwi ako na maaga. Pero nang pababa na ako sa parking lot, sakto naman nakita ko si Dad at Shiana habang magkahawak ang kamay. Dad? Masayang tawag ko sa ama na makitang palapit na sila sa akin. Mommy! Masayang salubong na Shiana sa akin sa bayakap ng pagpantayin kong tingin naming dalawa. Let's eat outside, sweetie. Saan ni Dad sabay halik sa pisngi ko na makatayo ako habang karga sa Shiana. Okay, Dad, how's my baby? Saan kayo galing ng grandpa mo? Tugon ko sabay tanong sa anak kong abala sa paglibot ng paningin sa paligid. Grandpa enrolled me on a daycare, Mommy. Tsaka pa nag-shopping kami ng gamit ko pang school. Masayang sagot ni Shiana. Wow, are you happy naman ba? Tanong ko ulit sabay ayos ang seatbelt niya matapos ko siyang mayupo sa gitna namin ni Dad. Yes, Mommy. Super happy. Mommy, nakausap mo na po ba si Daddy ko? Mabilis niyang tugon pero may kasunod na tanong, dahilan para magkatinginan kami ni Daddy. Anak, Shiana, busy pa siya eh, pero bukas try ni Mommy, okay? Alanganin kong sagot sabay tingin muli kay Dad. Don't try it, Mommy. Please do it po. I want to meet him para magkakilala na kami. Sabi niya pang muli sa nangungumbinsing boses. Minabuti ko na lang di sagutin ang huling sinabi ni Shiana dahil sa totoo lang hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Mabuti na lang din talaga at totoo ang atensyon niya sa hawak na coloring book. Talagang porsigidong anak kong makilala at makita ang ama niya. Pero hindi ko naman alam kung paano sasabihin kay Liam ang tungkol sa kanya dahil sigurado mag-aaway ulit kaming dalawa kapag nag-usap kami. How's the meeting, sweetie? Tanong ni Dad sa umagaw sa atensyon kong lumilipad na naman sa kung saan. Disaster, Dad. Inis kong tugon nang malalang tungkol sa meeting namin ni Liam. What happened? Kulot doong tanong muli ni Dad habang seryosong tingin. He accused me that I cheated on him back then at akala niya si EJV other man ko. He's also mad because of the case that you filed against him years ago. Dad, hindi ko alam kung saan niya nakuha ang sinabi niyang sugar daddy kita. Kalmado kong kwento kay Dad pero ang totoo naiinis ako. Di ko pa nakakalimutan yung mga nasabi niya. Dahil narating namin ang restaurant kung saan kami kakain, napunta ang usapan ni Dad sa ibang bagay. Kaya nagpapasalamat ako dahil pansin ko ang pagkunot ng noon niya. Lalo nang sabihin ko inasakusahan ako ni Liam, nakabit ko siya. Matapos kumain, nag-aya nang umuwi kagad sa Shiana dahil naantok na.
Kaya nang makarating kami sa bahay, mabilis siyang naginis ang katawan. Nagtungo sa kwarto. Sandali kong inasikaso ang anak bago bumabang muli sa sala kung saan naabutan ko si dad na umiinom ng tsaa. Kaya mabilis ko siyang dinalohan at nagtanong ng ilang bagay tungkol sa kumpanya. "Tell me if that man did something bad to you. Good night, sweetie." Sambit niya sabay halik sa noo ko na magpaalam siyang magpapahinga na. Kinabukasan maaga ako nagising, kaya maaga rin ako nag-asikaso para pumasok sa opisina. Pero hindi ko alam kung masyado ba ako maaga para pagtinginan ng mga empleyado na ipinagtataka ko. "Farah, what's happening?" Kunot noong tanong ko sa sekretarya ko na mukhang inaabangan ang pagdating ko. "Good morning, Miss Bellamy." Seryoso niyang bati, sabay lapag sa tablet na hawak sa ibabaw ng office table ko. "I don't know why and how, ma'am, but those photos are circulating on the internet." Mabilis niyang saad dahilan para tingnan ko ang picture sa nasa tablet niya. Makakuhang litrato namin ni Dad at Sienna kagabi mula sa malayo kung saan kami kumain ng dinner. Gusto ko sanang matawa. Wala naman akong makitang ibang mali sa mga pictures namin. Hanggang sa nakita at nabasa kong title ng article na sinasabi ni Farah na kumakalat ngayon sa social media. "Wife of famous DM Salvador is back after gone for 5 years, but she's spotted being with a kid and a rumored sugar daddy known as EJV, the owner of Valderrama Hotelier. So it's really true that she cheated on her husband." Tila umakit lahat ng dugo sa ulo ko dahil sa nabasa na nasisiguro kong si Liam ang may pakana. Kaya naman nagmadali ako lumabas sa opisina para sigurin siya. Hindi ako makapapayag na idadama niya si Dad sa galit niya, lalo na ang anak ko. "Humanda ka sa akin, Liam." Nang makarating ako sa kumpanya ni Liam, agad ako nagdiretso ako sa nang opisina niya. Binaliwala ko mapanghusgang tingin sa akin ng mga nakakasalubong ko. Wala akong panahon para pansinin sila dahil sa mga oras na ito ay gusto ko lang namang saktan si Liam sa paraang gusto ko. "Excuse me. Gusto ko makausap si Liam Salvador. Tell him that Esmeralda Bellamy Valderrama is here." Saad ko sa babaeng sumalubong sa akin paglabas ko ng elevator na sa tingin ko ay sekretary niya. Alam kong di dapat ganito maging trato ko sa babae, pero sobra ang galit na nararamdaman ko sa mga oras na ito, kaya hindi ko mapigil ang emosyong nararamdaman. "I'm really sorry, ma'am, pero hindi ko pumatawagan si Mr. Salvador. He's on his way to Laguna para po sa isang meeting. I was about to call your secretary to say something, but since you are here, ma'am, I will tell it personally po. Mr. Liam Salvador wants to have a dinner meeting with you together with his parents." Formal na sabi ng sekretarya. Dahil sa sinabi nyo na sekretarya, may nabuo akong ideya sa isip kung paano makakabawi sa kawalang hiyang ginawa niya. Lalo pa kung ginanahan ng mabanggit nito kasama ang mga magulang ni Liam sa dinner meeting. "I think that dinner is the best opportunity for me para masabi ko lahat ng galit na matagal ko ng inipon. Hindi ko gusto ang ideyang pumasok sa isip ko, pero dahil sa ginawa ni Liam, dinamay niya si Dad at si Yana. Yun ang hindi ko po pwedeng palagpasin. I guess oras na para pasabugin ang bombang matagal ko nang itinatago." "What for?" Iritado ko kunwaring tanong sa kanya. "To formally ask and convince you about the partnership of your companies, ma'am." Natungo niyang tugon. "Okay, tell him I'm coming." Kaagad kong tugon. Ma'am, Mr. Salvador also told me to tell you that you should come with the EJV." Saad muli na sekretaring nito. Di ko tuloy maiwasang mapataas ang kilay dahil mukhang iba ang gustong mangyari ni Liam sa dinner meeting mamaya. Pwes tingnan lang namin kung matuwa siya sa mga sasabihin ko. Kaagad din akong babalik ng opisina matapos makipag-usap sa sekretarya at sabihin darating kami mamaya sa dinner meeting. Di ako sigurado kung ano ang mangyayari, pero ganado kong harapin sila, lalo na ang mommy ni Liam na maraming kasalanan sa akin. "Dad called me when lunchtime came at ramdam kong sobrang galit niya dahil nabasa niyang article patungkol sa aming dalawa. I calmed him down dahil base sa tono ng boses niya parang gusto niyang ilibing ng buhay si Liam. I also told him about the dinner meeting pero ayaw niya magpunta kung di ko lang sinabi ang plano ko. Ayaw niya sa gagawin ko dahil baka ako raw ang apektuhan sa huli, kaya naman ipinaintindi ko sa kanya na kaya ko naman. The article is still circulating on social media, kaya nakakatanggap ako ng samot-saring bash mula sa mga tao. Pinagsawalang bahala ko lang lahat dahil hindi ko kailangan magpaliwanag sa lahat, lalo na ako isang panig lang sila naniniwala.
Imbes nga na malungkot, natatawa pa ako dahil sa nangyayari. Yung tipong dalawang araw pa lang ako sa Pilipinas, may isyo kagad akong kinakaharap. Nang matapos ang oras ng trabaho, umuwi ako sandali para mag-ayos at magbihes. At nang tuluyan na nga akong matapos, sakto narinig kong pagkatok at tawag sa akin ni Dad. I wore a simple black fitted dress na pinatungan ko ng white blazer and padded with black heel sandals. Kontento na ako sa simpleng ayos lang dahil gusto ko palaging komportable sa mga isinusuot ko. Tahimik lang kaming dalawa ni Dad buong biyahe papunta sa restaurant. Hindi ko alam kung anong iniisip niya ng mga oras na ito, pero isa lang ang nasisiguro ko, nag-aalala siya para sa akin. We arrived late at the restaurant at sinadya ko talagang magpahuli sa oras na napag-usapan. Gusto ko kasi makita maging reaksyon nila kapag nakita ko. Are you sure about this, Esmeralda? Nagdadalawang tanong ni Dad nang kumapit ako sa braso niya. Habang tinatahak namin ang daan papunta sa VIP seat na nakahanda para sa amin. Yes, Dad. Mabilis kong sugot. Tsaka siya ginawaran ng ngiti. I hate the fact that you want me to act as your sugar daddy in front of them. Kunot noong sad muli ni Dad na ikinatawa ko naman. The manager insulted us until we need to reach the VIP table. At mula sa malayo, tanaw ko ang pamilyang minsan na nagkulong nagkontrol sa buhay ko. I saw how attorney Andrea laughed and smiled like she has never done something wrong to me. Ang babae naging pulot-dulon ng paghihirap ko, si attorney Andrea. Nakasakay na siya sa wheelchair at malayong-malayo ng itsura niya kumpara sa akin noon. Bakas ang sakit sa katawan at itsura niya, pero ganun pa man, di pa rin ako naniniwala sa pagiging sopistikada niya. Oh, they're here! Galit na bulalas niya nang tuluyang makalapit kami ni Dad sa gawin nila. Pansin ko ang pag-ikot ng tingin ni Liam at Valerie sa gawin namin ni Dad. Nakapaabala kanina sa pag-uusap. Habang ang daddy naman niya ay kaagad tumayo na makita kami. I apologize for being late, Attorney Salvador. Seryosong saan ni Dad, tsaka nakipagkamay sa ginang nakaharap. Nasinundan naman kaagad ni Doc Lisandro na sa mga oras na ito ay ramdam ko ang pagsulyap sa akin. Hindi pa rin nagbabago at kagaya pa rin noon. Mukhang manyak pa rin hanggang ngayon. Pamilya talaga sila na mapagpanggap. Good evening, EJV. Formal na bati na mag-asawa kay Dad. It's our pleasure to finally meet you. Thank you for accepting our invitation. Attorney Andrea said as she laid her gaze on me. Good evening, Liam Salvador. May diin sa boses sa saad ni Dad nang agawin ang atensyon ni Liam. Napansin ko ang kawalan niya ng interes. So sinabi ni Dad, oh, the shit is here. Maarteng sabi ni Valerie sa mahinang boses na hindi nakatakas sa pandinig ko. Sino kayang bitch sa aming dalawa na halos ayaw yatang maghiwalay ang katawan kay Liam? Who's the bitch are you talking about, hmm? Nakangiti ko kunwaring tanong sa kanya. Good evening, Mr. and Mrs. Salvador. It's been 5 years. Hindi ko akalaing makakita ko ulit kayo. Sambit ko na may hilaw ng ngiti sa mga labi at tinuon ang atensyon sa mag-asawang Salvador. It's been 5 years. Hindi ko akalaing makikita ko ulit kayo. Sambit ko na may hilaw ng ngiti sa labi, nakitoon ang atensyon sa mag-asawang Salvador. Good evening, Iha. Alanganin niyang tugon sa akin. I think we should order our food. Talagang pumunta ka pa rito. Esmeralda, kasama ng lalaki mo? Hindi na ituloy ni Attorney Andrea ang sasabihin sana dahil sa sinabi ni Liam. Gusto ko matawa sa paraan ng pagkakasabi niya, pero minabito kong huwag pansinin ang nasabi niya. Magkos na upo ako sa upang hinila ni Dad para sa akin, tsaka nagtaas ng tingin sa kanya habang nakangiti. Wala akong komento tungkol sa babaeng kasama mo. I said while looking at Valerie from head to toe, bagay na alam kong kinainis nito dahil sa pamumula ng tingin niya. We came here because you invited us for our company's partnership, pero mukhang iba yatang pake niyo kay Bellamy. Sarcastic na sabat bigla ng dalaga. Pansin ko ang pagkaliskusto niya sa inaakto ng mga taong kaharap namin sa oras na to. I think it's better if we just cancel our partnership. Mukhang may personal issue ang CEO ng Salvador Hotel kay Bellamy. Ines na sabi muli ni Dad. I invited you and her because I want to confirm something. At kumpirmado ngang sa matanda ko pinagpalit ni Esmeralda. May pang-aasar sa boses na saad naman ni Liam na ikinakulo ng dugo ko. Excuse me, sabi ko sa inis na boses.
Planado nga ni Liam ang dinner na to at di na ako magtataka kung ang paka niya ay mapahiya ako lalo na sa mga tao. Sa VIP table kami nakapwesto, kusan malayo sa iba pero pansin ko ang tingin na ibang kumakain sa lamesa namin. Marahil ramdamang tensyong namumuos sa pagitan namin. Wala ka bang kahihiyan, Esmeralda? May isyong kumakalat patungkol sa inyo, tapos nagawa mo pang isamang lalaki mo? Sabat ni Valerie. EJV, are you not ashamed being with her? You're always a well-established man, then you let this shit taint your reputation? Usal naman ni Attorney Andrea sa maarteng tono, sabay simsim sa wine niya. Why would I be ashamed? She is a good woman with integrity. Isa pa, she is the only woman I want to take care of my wealth. Puno ng pagmamalaking sabi ko. Dad, she is my wife, so how can she do that? Pasigaw na sabi ni Liam, sabay hampas sa lamesa, dahilan para gumawa ng ingay. Dahil sa sinabi niyang yon, nagkatinginan kami ni Dad. Tingin na alam kong naghihintay siya ng sasabihin ko. Sumimsim muna ako sa wine pagkatapos, nagangat ng tingin kay Liam. I am not your wife, Liam. Hindi mo ako asawa. May diin kong sabi habang di pinuputol ang tingin sa kanya. Kasal ka sa akin, kaya asawa kita. I was never your wife, Liam. Our marriage is fake. I was never your wife, Liam. Our marriage is fake. I said while directly looking into his eyes at kita kong mas lalo nangunot ang noon niya dahil sa binitawan kong salita. You're lying, Esmeralda. You're lying. Galit na sigaw ni Liam habang masama ang tingin sa aming dalawa ni Dad. Di nakawala sa paningin ko ang gulat na reaksyon niya, lalo na ang mommy niya na mukhang may ideya na sa mga pwede kong sabihin. But I don't care. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin. Inumpisa nila, pues tatapusin ko. I turned my gaze to Attorney Andrea, who looked so nervous. Why don't you ask your own mother, Liam? Bakit di mo sa kanya itanong mismo kung nagsisinungaling ba ako? I said while looking at Attorney Andrea, nabakas ang kaba sa mga mata. Attorney Andrea, bakit hindi ikaw mismo magsabi sa anak mo na totoo ang sinasabi ko? Na peke ang kasal namin at palabas na ang lahat ng yon para sa kapakanan niya. Why don't you tell him na ginawa mong kontrolin at sirain ang buhay ko para patapon ng buhay na nag-iisa mong anak? What's your word, Esmeralda? Galit na sabat ng daddy ni Liam. Kaya naman bumaling ako sa kanya na may masamang tingin. Kinakabahan po ba kayo sa sasabihin ko, Doc? Kinakabahan ka bang masabi ko kung paano mo kumuntik ng pagsamantalahan noon sa mansyon ninyo? Natatakot kayong malaman ng asawa at anak mo na pinagdasahan mo ako dahil baka bata pa ako ng mga panahon na yon. What are you talking about, Esmeralda? Galit na sigaw muli ni Liam. Masyado kang filingara, Esmeralda? Stop it, nakakahiya ka. Kumabit ka na nga sa isang matanda, tapos gumagawa ka pa na eksena ngayon? Have some class and decency, girl. Maarteng sabat ni Valeria na kinatawa ko na lamang. Well, tell that to yourself. Valerie, dahil sa ating dalawa, ikaw ang walang class. Mapang-insulto kong tugon, saka siya inirapan lang. How dare you? Tugon niya pabalik at takmang tatayo sana para sampalin ako, pero pinigilan siya ni Dad. Slap Bellamy and I will make your life like hell. Puno ng galit na sambit niya, sabay simsim sa wine niya. Attorney, hanggang ngayon pa'y walang alam si Liam sa mga ginawa mo? Baling ko sa ginang na hanggang ngayon. Hindi nawawala ang tension sa mga mata. May sakit ka nang at lahat, marami ka pa rin sekreto. Hindi kaya kinakarma ka na? Nakangisi kong sabi. Well, Lia, naputo lang sinasabi ko na magsalita si Attorney Andrea. Esmeralda, don't you dare tell him. May pagbabanta sa boses itong saad. You're hiding something from me, Mom? Liam said while looking so confused to her mother. Of course not. Yes, she is hiding something from you. Putol ko sa sasabihin sana ni Attorney Andrea. Stop hiding your secrets, Attorney Andrea. 5 taon akong nawala at akala ko malalaman niya ng lahat, pero hindi pa rin pala, so let me tell him everything. Hinarap ko si Liam. Your mother forced me to marry you, Liam. She forced me. Tanda mo nung pumutok ang isyo tungkol sa iyo at sa scandal mo, pinuntahan niya ako sa university para takutin at pagbantaan dahil gusto niyang akuin ko lahat ng pagkakamali tungkol sa scandal mo at palabasin sa medyang may relasyon tayo. Ako naman si tanga, tumunod at ginawa ang sinabi niya. Dahil gusto mo rin talagang maging sayo si Liam kasi may gusto ka sa kanya. Maarteng sabat naman ni Valerie. Maaring gusto ko siya noon, pero hindi ko pinangarap maging akin siya sa ganong paraan.
You have your own mind to decide, Esmeralda. Bakit ka pumayag? Stop blaming my mother dahil ginusto mo rin ang lahat. Pagsali naman ni Liam na may galit sa tono ng boses niya. Maaaring ginusto ko nga ang lahat, pero hindi Liam eh. Hindi. Binayaran niya si Mama ng malaking halaga para kung sakaling tumanggi ako, may pang-blackmail siya sa akin at sa nanay ko. I don't have any choice but to agree dahil wala akong kawala sa mga gusto ng mommy mo kasi ayokong makulong ang mama ko. Pagpapatuloy ko. Pumayag akong gawin lahat ng gusto niya para sa ikalililis ng pangalan mo. Pumayag ako sa kasal na gusto niya na sana hindi ko dapat ginawa dahil naging isang bangungot at kalbaryo ang buhay ko simula nung ikasal ako sa'yo, singhal ko. Doc Lisandro, alam mo ba kung bakit binayaran ni Attorney Andre ang mama ko ng 2 milyon? Baling nasabi sa daddy ko ni Liam na walang kibong nakikinig sa mga sinasabi ko. Because your wife is your brother's mistress. Bakas ang gulat sa mukha ng mga Salvador. So hindi niyo rin pala nalaman ang iba niya pang dahilan kung bakit binayaran ng malaking halaga ang nanay ko? Attorney, akong nahihiya sa profesyon mo. Napakarami mong sikreto. Tinawanan ko siya na may pang-insulto. Binayaran niyang mama ko dahil siya ang totoong kabit ng kapatid mo, Doc. Bukod sa pagpapakasal ko kay Liam, 2 milyon ang binigay niya kasi gusto niyang lumayo ang nanay ko para wala siyang kahati sa atensyon ng kapatid mo. Pasigaw akong sabi para marami ang makarinig. Isang malakas sa sampalang sinilubong ko mula kay Attorney Andrea matapos kong sabihin iyon. Bakas na bakas sa mukha niya ang sobrang galit. Pero wala akong pakialam. How dare you? Dinuro niya ako pero hindi ako nagpatinag. How dare you too, attorney? How dare you para iparade ang bar na tinayo ni mama at ipakulong siya? How dare you para ipapatay siya nang malaman mo na tinutulungan siya ng tito ni Liam? Bakit mo pinapatay sa loob ng kulungan ng mama ko? Pasigaw na sambit ko sa kanya habang dinuduro siya pabalik. Nag-umpisang mag-init bawat sulok ng mata ko dahil naalala ko lahat ng sinapit ng nanay ko dahil sa kasakiman nila. Andrea, what did you do? Bigla ang tanong ni Doc Lisandro. I can't believe you, Mom. Si Liam sabay sa po ng 2 palad sa mukha. Hindi niyo alam kung ganong kasakit sa akin nung malaman kong patay na ang mama ko. Pero walang masasakit pa sa nararamdaman ko nung malaman ko na kayo mismo gumawa noon sa kanya. Tanggap ko ang direktahan at kinontrol niyo ang buhay ko noon. Pinagkaitan niyo ko ng kalayaan at pagkakataon sa buhay. Pero hindi ayos sa akin yung malaman ng katotohanan na nasirang buhay ni Mama nang dahil sa mga katulad ninyo. Pinagkaitan niyo ko ng pagkakataon na makasama siya dahil sa kasakiman ninyo. Hindi ko na nakontrol pa ang emosyon ko. Bigla ko binalingan sa Liam. At ikaw, Liam. Sobrang sising-sisi ako na ginusto kita at minahal kita. Sana hindi na lang kita nakilala. Baka hanggang ngayon buhay ang mama ko. Kung tutuusin, pwedeng-pwede kitang kasuhan at ipakulong. Attorney Andrea, dahil bukod sa may ebidensya ako, siguradong mawawalan ka ng lisensya bilang abogado. Pero wag na lang. Sure ako na ngayon palang mag-uumpisa ka ng makarma, singhal ko. Hindi kayo mga tao kung tutuusin, lalo ka na attorney. I used to admire before, pero mali pala ako nang hinahanga ang tao. Basurang pagkataang meron ka. Basura kayong lahat. Sigaw ko sabay duro sa kanila isa-isa. Mabilis kong pinahid ang mga luhang nakatakas sa mata ko matapos sabihin yon kay Liam dahil sa totoo lang tuwing naalala ko lahat na nangyayari, hindi ko maiwasang masaktan at magsisi. Sobrang masakit maalala ng dahil sa kanila, muntik nang gumuho lahat ng pangarap ko. Nang dahil kay Liam, muntik ko nang makalimutang mahalin ang sarili ko. Pero minahal mo ako, Esmeralda. Dinig kong sabi ni Liam na akmang tatalikuran ko na silang lahat. Nakakatakot at nakakapagod kang mahalin, Liam. Sana hindi ko nalang naramdaman yung pesteng pagmamahal na yon. Nadurog at nasira ako ng dahil doon. Umiling ako. Ngayon na alam ninyong lahat, magsama-sama kayo total. Pare-pareho kayong basura ng magulang mo. Sabi ko at saka sila tinalikurang lahat. Let's go, Dad. Panganyaya ko ulit kay Daddy at prente lang na naupo, tila nanonood ng isang komprontasyon at isang palabas. Alam kong narinig nila ang naging pagtawag ko kay Dad ng Daddy na sinadya ko talagang iparinig pero hindi ko na sila nilingon pang muli. Mommy! Napalingon ako ng mabilis nang marinig ang boses ng anak kong tinawag ako at gano'n na lang ang panalaki ng mata ko na makita ang palapit sa sigawin namin kung saan nakatayo at nakatingin sa kanya si Liam. Napatingin ako kay Dad para sana humingi ng saklolo pero mukhang wala siyang balak tumayo mula sa kinaupuan.
Mommy, nandito ka lang pala. Hello, Grandpa. Tapos na ba ang dinner meeting? Let's go home na po kasi I'm sleepy na talaga. Nagpapakyut na sabi ni si Yana habang nakayakap sa bewang ko. Si Yana! Dinig kong sigaw naman ang umahangos na si Farah. I'm sorry, ma'am. Tinakasan ako eh. Gusto kasi maglibot at hanapin kayo ni sir. Sinabi ko hindi pwede pero natakasan pa rin ako eh. Paliwanag niya sa akin. Pansin ko ang tingin nilang lahat sa anak ko. Lalo na si Liam na tila sinusuri si Siana gamit ang tingin. Siana, let's go anak. Uwi na tayo. Sabi ko at saka siya binuhat para di na matingnan pa ni Liam. Hello everyone. Sorry po sa istorbo. My name is Dosiana Adriel Valderrama Salvador. I'm 4 years old po. Masiyang sabi ng anak ko, tila inosente sa tinig ng mga taong nakatingin sa kanya. She's a Salva... No! Let's go, Dad. Putol ko sa sasabihin ni Liam. Tsaka inaya si Dad na ngayon nakatayo, nakalalay sa akin dahil kagraga ko si Siana. Dad? So he is your father? Naguguluhang sabi ni Valerie habang palipat-lipat ang tingin sa amin. Liam! That baby girl is like a girl version of you. Dinig kong dugtong pa ni Valerie. Mommy, baba po, please. Nakikiusap si Siana, kaya naman, binaba ko siya kahit labag sa loob ko. Mommy, mommy, daddy ko po ba yung kamiting mo? Basag ang boses niyang tanong, hudyak na naiiyak na siya. Kaya naman tinahak ng mata ko kung anumang tinitingnan niya at agad nagsalubong ang tingin naming dalawa ni Liam. Alam niya na po ba, mommy? Tanong muli na si Yana habang hawak ang kamay ko. Not yet, baby. Sama ka kay Ate Farah. I will talk to him first as ipapakilala kita sa kanya, okay? Umiiyak kong sabi na naging sunod-sunod ang pag-agos ng luha ng anak. Can I hug him before I go, mommy? Tanong ng anak kong tila nakikiusap sa akin. Di ko tuloy mapigilang mapaiyak. Sobrang sabik siya na makilalang ama niya. Kaya sobrang sakit para sa akin na makitang umiiyak siya dahil sa mga oras na to, nakita niya ang ama niya kahit di pa siya kilala nito. Mommy, please? Pag-uulit niya sa nakikiusap na boses. Go on, my princess. Grandpa is here. Si Dad ang sumagot para sa akin, kaya mabilis tumakbo si Siana kung saan nakatayo si Liam. Can I hug you po? Dinig kong tanong niya sa ama. Di agad sumagot si Liam pagkos, tumingin muna sa akin, kaya tumango ko bilang pagsang-ayon sa gusto ng anak ko. Niyakap siya ni Siana sa leeg na magpantay silang mag-ama. Tila dinudurog ang puso ko sa nakikita, kaya't sinanyasan ko si parang akay na palabas sa Siana. Sana po tanggap mo ko pag sinabi ni mommy kung sino ko. Bye-bye po! Kumakaway pang sabi ni Siana bago tuloy ang sumama kay Farah. May luha sa mga mata ang anak ko, pero kita ko ang pagkatawa niya. Marahil nakita at niyakap niya ng amang matagal nang gustong makita. Is she mine, Esmeralda? Malungkot na tanong ni Liam. And this old man is my father, Liam. He's not my sugar daddy dahil siya ang amang matagal ko nang pinangarap na makita at makilala. And Siana? Yes, Liam, she's your daughter. But how? Malungkot at tila naguguluhan niyang tanong. I convinced her doctor to inform you that the baby did not survive because I want my daughter to have her reason to leave you. I can sue all of you for forcing her to marry you pati ang pagpatay sa mama niya at ang pagpapakalat ng isyu tungkol sa kanya at sa akin. So better be ready. Let's go, sweetie. Galit at seryosong sabi ni Dad bago tuloy ang nagmarcha palabas ng restaurant. Esmeralda, dinig kong habol na tanong ni Liam sa akin nang sundan ko si Dad palabas ng restaurant. Mabilis ko siyang nalingon. Sakto naman nagtagpo ang tingin naming dalawa at kita kong halo-halong emosyon sa mga mata niya. Can you introduce me to her? Total niyang tanong sa malungkot na boses. Huminga ako ng malalim at tinanaw si Dad sa exit ng restaurant na naghihintay sa akin. Umiti siya sa akin bago tumango. Marahil hinayaan na niya ako magdesisyon tungkol sa tanong ni Liam na narinig niya. Yes, I can. But I have my conditions. Yes, I can, but I have my conditions. Pag-ulit ko sa sinabi ko na makitang mula sa malungkot na mga mata niya, tila nagulat. Di niya siguro inaasahan na papayag ako ipakilala siya kay Siana, na anak niya rin naman. Di ko ipagdadamot na magkakilala at magkasama silang dalawa dahil matagal ng pangarap na Siana yon. At di ako aadlang sa bagay na alam ko ikasasaya ng anak ko. Growing up, I never experienced a happy and complete family. Mula bata ako, madalas akong sakta ni mama kahit wala akong ginagawa.
Kaya lagi ko tinatanong ang sarili ko kung ba't nabuhay pa ako sa mundong to. Kung palagi lang din naman masasaktan. Wala na nga akong kinilalang papa. Madalas pa ako sakta ni mama kaya pakiramdam ko. Nung bata ako, sobrang malas ng buhay ko. Di na ako masano na makikilala at makikita ang ama na matagal kong hinahanap. Dahil kahit katiting na pagkakakilanlan, wala ako. Pero di ko inaasang magiging mabait sa akin ang tatana. Dahil siya mismo ang gumawa ng paraan para magkita at magkakilala kaming dalawa. Bilang isang ina na minsan ding naghangad na isang masaya at buong pamilya, hindi ko hahayaang maramdaman ni Siana na tila may kulang sa pagkataon niya at tila ipagdadamot ko pa yun sa kanya. I will never let my daughter feel or experience those things that I've been through before. Ayoko masaktan at mahirapan siya, kaya hanggat maaari gusto kong palagi siyang masaya at maayos. At kung kaya ko ibigay, gagawin kong lahat na isin at hiningin niya. What conditions, Esmeralda? Utal niyang tanong matapos ang ilang minutong para nahimik. Huwag mong hahayaang umiyak at masaktan ang anak ko. Do not break my trust, Liam, or else may kalalagyan ka sa akin, lalo na kay Dad. I said before I turned my back to him and steered myself to our car. Di ko na siya inintay pang sumagot at basta ko nilang siyang iniwanan sa kinatatayuan niya. Nang makauwi kami, agad niyang nagaya si Siana sa kwarto para matulog. Kaya mabilis ako naglinis para samahan ng anak. Pansin ko ang mumunting ngiti niya at alam ko ang dahilan kung bakit. Sigurado ko masaya siyang nakita ang ama kahit pa hindi pa sila formal na nagpapakilala sa isa't isa. Dahil nga sa sobrang pagod at stress dulot ng buong araw na trabaho at problema dahil sa article na lumabas, mabilis din akong nakatulog sa tabi ni Siana noong gabing iyon. Kinabukasan, nagising ako na maaga dahil ginising ako ni Dad at sinabing may naghihintay umano sa akin at gusto ko makausap. Sino ba yon, Dad? Tanong ko sa ama na maupo ako sa kama at mapansing wala na pala sa Siana sa tabi ko. Si Liam. Tugon ni Dad na kinalaking bigla ng mga mata ko. Sa ganito kaagang oras, Dad, nandito siya? Di naman kaya siya excited. Iritadong sabi ko sa ama. You promise him that you will introduce my apo to him today. Kaya mag-asikaso ka rin at mag-ayos na makababa ka at magkausap kayong dalawa. Saan ni Dad? Habang pinapanood akong magpalakad-lakad sa harapan niya. Where is Siana, Dad? Tanong ko na maalalang wala si Siana sa kwarto namin mag-ina. Nasa baba na ang apo ko and don't worry. Di pa sila nag-uusap dalawa. Fix yourself. Mabilis ang tugon ni Dad. Tsaka ako mabilis iniwan sa kwarto. Mabilis ako naligo at nagbihes na agad bumaba ng sala ng bahay kung saan naghihintay raw si Liam sa akin. Agad ko siyang natagpo ang nakaupo sa sofa, tila kinakabahan. Kita ko ang bilis ng paghinga ng dibdib niya kaya't sigurado ko kinakabahan siya. Liam? Pukaw ko sa atensyon niya na kagad niya namang narinig at mabilis tumayo para salubungin at patiin ako. Good morning, Esmeralda. Liam uttered as he immediately saw me. Your dad let me in. Dagdag pa niya nang tuluyan na akong makalapit sa kanya. Okay lang. Paano mo nalaman na dito ang bahay namin? Tanong ko. Tinawagan ko ang sekretaryo mo and luckily, binigay niyang address niyo. I really want to see our daughter. Paliwanag niya habang di makatingin ng diretso sa akin. You look so tense, Liam. Kalma ka lang. Siana knows everything about you. Madalas kitang makwento sa anak mo. Nakangiti ko sabi kay Liam dahil pansin ko itsura niyang kinakabahan. Napansin ko naman ang kaunting pag-aniwalas ng paghinga niya. Hindi ko ginawang sekreto sa kanya ang tungkol sa iyo at sa atin, but don't worry. Hindi ko sinamang tungkol sa pananakit mo noon sa akin at ang mga bagay na hindi masyadong kaaya-aya. Let me talk to her first, saka kita ipapakilala sa kanya. I will let you two have time for each other, don't worry. Seryoso ko at saka mabilis na nagmarcha papunta kung nasan si Siana. Pagkatapos tumungo ni Liam sa akin. Kaagad akong natagpuan ang anak na nakakandong kay Dad habang kumakain ng almusal niya. Nandito sila ngayon sa garden, kaya para hindi niya nakita agad si Liam. Nakasunod to sa akin at di kumikibo. At nang lingunin ko siya, halos hindi ko mabasa ang emosyon sa kanya mga mata. Mommy! Masayang tawag ng anak ko na makalapit ako sa kanila ni Dad. Good morning, baby ko. Bati ko at saka binigyan ng halik sa pisngi. May papakilala ko sa iyo, Mommy. Okay lang ba? I'm sure matutuwa ka. Tanong ko sa anak habang hawak ko ang kamay niya na hanggang ngayon kandong pa rin siya ni Dad. Si Daddy po ba ipapakilala mo, Mommy? Is it okay to you po ba?
Kasi kung magiging sad ka po, kahit next time na lang, mommy. Agad na sagot ng anak ko habang nakangiti. Di ko tuloy maiwasang mapaluhas, sagot niya. No anak, of course it's okay to me. Alam ko naman gustong gusto mo siyang makilala at ganun din siya sa'yo. You look so happy last night when you saw him. Kaya mommy decided to introduce you to him because I know you will be happy. Sabi ko habang pinipigilan ang luha. Di ko maiwasan makaramdam ng takot dahil baka ilayo siya ni Liam sa akin. Pero isasantabi ko na lang muna ang kung anumang nararamdaman ko dahil kung matupad ang tagal ng pangarap ni Sienna, yun ay ang makilalang ama. Come here to mommy, dali. Pag-akay ko kay Sienna kaya mabilis siyang umalis sa kandungan ni daddy na hanggang ngayon walang kibo. Inakay ko sa Sienna kung saan ko iniwan kanina sa Liam. Sinabi ko kasi sa kanya, hayaan niya muna ako makausap ang anak bago siya ipakilala ng maayos. Tulala siyang nakaupo habang hawak ang baba niya. Tila nag-iisip ng kung ano. Di nga niya kagad na malayan na nakatayo na pala kami sa harapan niya. Dahil kung hindi ko pa siya dinawag, hindi niya kami mapapansin. Liam! Pagkuha ko sa atensyon niya, dahilan para magulat siya. Mabilis siya napatayo ng tuwid habang palipat-lipat ang tingin sa amin ng anak. Pinagbantay ko ang tingin namin ni Sienna at masuyo siyang hinawakan sa bisngi. Baby, today is one of your most awaited days because finally, you will meet your dad. Nakangiti kong sambit sa anak habang nakatingin sa kanya. Nang dahil sa sinabi ko, mabilis niyang nilingon sa Liam na nakatitig lang din sa anak. Daddy, Daddy! Naiiyak na sabi ni Sienna at saka mabilis yumakap sa ama. Di ko tuloy maiwasan mapaiyak dahil ramdam ko ang labis sa tuwa niya ngayong may ama na siyang matatawag talaga. My baby, I'm sorry anak. Ngayon lang tayo nakita, mahal na mahal ka ng daddy. Umiiyak na sabi ni Liam habang buhat ang anak at hinihimas ang likod nito. May daddy na ako. Tanggap niyo na po ba ako, daddy? Umiiyak pang tanong na Sienna habang nakatago ang mukha sa leg ni Liam. At dahil nga sa naging tanong niya, ay hindi ko na napigilan ang luha na kanina pang gustong umagos. Mula kasi na magtanong sa akin sa Sienna tungkol sa daddy niya ay palagi niyang iniisip kung tatanggapin ba siya nito o hindi. Dahil kung hindi raw gagawa siya ng paraan hanggang matanggap siya nito. Sa tuwing sinasabi niya sa akin ang tungkol sa bagay na yon, parang dinudurog ang puso ko. Lalo na ngayong tinanong niya mismo sa ama kung tanggap ba siya nito. You are my daughter, so I wholeheartedly accept you. My princess, daddy loves you so much. Always remember that, okay? At sorry kung ngayon lang tayo nakita anak. I love you. Umiiyak na sabi ni Liam sa anak habang patuloy na hinihimas ang likod nito. Habang ako naman ay nakasubsob sa dibdib ni dad dahil hindi ko rin napigil ang luha. You made the right decision, sweetie. Sienna is so happy. Sabi ni dad habang yakap ako gamit ang isang kamay niya. Dad is right. Masayang anak ko dahil ang makilala si Liam ang pinakamunting hiling niya mula pa man noon. Mommy, tanggap ako ni daddy. Sienna said as she stopped from crying na hanggang ngayon ay karga ni Liam. Go with Ate Farah muna to take a bath kasi you will spend a day with your daddy. Nakangiti ko sabi sa anak na mabilis niyang sinunod at halatang excitement sa mata. You will let our daughter to be with me today? Agad na tanong ni Liam sa akin. Oo, kaya't sana huwag mong sirain ang tiwala ko, Liam. Kagad kong tugon sa naging tanong niya. Why are you being like this, Esmeralda? Why are you being nice to me? Bigla ang tanong nito. Ano bang gusto mong itrato ko sa'yo? Gusto mo ba murahin at awayin kita, ganun ba? Don't worry, hindi ako ganung tipo ng tao. Kung iniisip mo yung mga nagawa mo noon, huwag kang mag-alala. Nakabuo na yun sa limot. Malumanay kong sabi. I'm sorry. He said while directly looking into my eyes. Spend a day with Sienna at iwi mo siya sa akin ng ligtas at masaya. That's all I want, Liam. Nung araw din yon, pirili kong pumasok ng opisina para gawin ang mga trabahong nakaatang sa akin. Sumasagi kasi sa isip ko na baka hindi balik sa akin ni Liam si Catriona. Kaya ginawa ko na lang abala ang sarili ko kaysa naman mag-isip pa ng kung ano-ano. Nasa social media pa rin ang article na kumalat tungkol sa akin at kay daddy bilang sugar daddy ko o mano. Pero hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin dahil alam ko naman, lilipas din ang bagay na yon. Lumipas ang buong araw ko. Nasa opisina lang ako. Dahil bukod sa binaling ko sa ibang atensyon, dinidistract ko rin ang sarili ko sa mga bagay na alam kong posibleng mangyari
lalo ngayong alam na ni Liam ang tungkol sa anak namin. Natatakot ako na baka kunin at ilayo niya sa akin ang anak ko. Bilang isang ina, hindi maalis sa akin na hindi mag-isip at mag-alala. Dahil kilala ko si Liam at alam ko, gusto niya makuha lahat ng kahit anong gustuhin niya. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang marinig ang pagbukas ng pinto ng opisina at pumasok si Daddy. Sumama kasi siya ngayong araw sa akin dito sa work para tapusin ang mga kailangan tapusin. "Sweetie, it's already 7 o'clock in the evening," he said and sat on the swivel chair in front of me. "You skip your lunch, Bellamy?" May bahid ang pagkamaotoridad sa boses niya. Ang punto kasi ni Dad, nalipasan ako ng gutom. "I just got busy, Dad," pangatwiran ko. "Saan ka naging busy? Sa pagtulala buong araw dito sa office mo?" "Come on, anak, I know you. Alam ko iniisip mo si Liam." Nanunod siyang sambit ni Dad. Dahilan para mapayos ako ng upo at kulat na tumingin sa kanya. "Of course not, Dad." Mabilis kong depensa sa kanya. "So defensive." Natatawang sabi ni Dad, kaya naman inirapan ko siya. "I did not expect that you will let my apo to be with Liam today, but I guess I'm wrong." Biglang seryosong sabi ni Dad. "Si Anna wants to be with him, Dad." "Alam at ramdam ko yon kahit niya sabihin," sagot ko. "Oo nga pala. Liam called me earlier para sabing nakauwi na sila," informa sa akin ni Dad. "Thank God inuwi niya ang anak ko. Let's go home na, Dad. I miss Yana. Sigurado marami kukwento sa akin ng batang yon," I said while gathering all of my things that scattered on the office table. Masyado kasi ako maraming ginawang trabaho, kaya naman halos nakasabog ang ilan sa mga gamit ko. "Bellamy, I know you're thinking about something, so tell me, what is it?" Seryosong tanong ni Dad sa akin. Tanong na alam kong hindi lang siya interesado sa isasagot ko, kundi concerned siya sa gusto niyang iparamdam sa akin na karamay ko siya sa lahat. Mula nang makilala at nakasama ko si Dad, di siya palagi nagtatanong kung kumusta ako. Pero madalas iparamdam sa akin na kasama ko siya sa lahat ng bagay. Karamay ko siya sa lahat ng sakit at lungkot sa buhay. At higit sa lahat, lagi siyang handang umalalay sa akin tuwing nalulungkot at nahihirapan ako. "Mahal mo pa ba siya?" Muling tanong sa akin ni Dad, gamit ang pinakaseryoso niyang boses. "Mas mahal ko na ang sarili ko, Dad." "So mahal mo pa nga siya, anak?" Biglang saad ni Dad. "Mas mahal ko nga ang sarili ko, Dad. Mas mahal ko sa Sian at ikaw," sagot kong muli sa tanong ni Dad. "What if Liam will ask you for a second chance? Ibibigay mo ba?" Tanong muli ni Dad. "Why are you asking these questions, Dad? Alam mo naman yung mga dinanas ko sa kanya, di ba?" May inis sa tono kong sagot. "Kasi gusto ko makasiguro muna sa lalaking yan bago mo siya papasukin muli sa buhay mo. Ayoko masaktan ka ulit ng dahil na naman sa kanya. Dad, papasukin ko man siya o hindi sa buhay ko, wala akong magagawa. He is Sienna's father at wala tayong magagawa sa bagay na yon. I just want to make sure, Iha. Ayoko masaktan ka at ang apo ko." May bahid ng galit sa boses ni Dad. Alam ko kung bakit nagkakaganito si Dad. Minsan na kasi niya ako nakitang nahirapan at nasaktan na sobra, kaya naunawaan ko kung bakit ganito siya mag-react. "Ang daddy ko, nag-aalala sa akin." Nanunodyo kong sabi para kahit papaano, may iba naman ang mood niya. Tanging tugon lang sa akin sabay irap. "Dad, mahal ko man siya o hindi, mananatili siyang parte ng buhay ko. Ng buhay natin dahil siya ang ama ng anak ko. Kung nag-aalala ka na baka masaktan ako, don't worry, Dad. I will never let that happen again." Wala rin sa plano ko makipagrelasyon dahil masaya at kontento na ako sa buhay ko. "I have you and Sienna at okay na ako doon. Don't you want to have someone in your life? Someone you can lean and depend on. Don't get me wrong, anak, okay? But you still have your own life at kailangan na magpapasaya sa'yo bukod kay Sienna." Puno ng pag-aalalang sabi ni Dad. "Dad, I don't need someone in my life except you and Sienna, okay? Masaya na ako sa buhay ko, Dad. I'm living the best life than before. Masaya ako kung anong meron ako at hindi ko kailangan ng someone sa buhay ko. Isa pa, si Yana is my life kaya okay na okay ako, Dad. At kasama kita kaya mas lalo ako masaya. Pagsimula ko. Maaring mahal ko pa nga si Liam pero, Dad, mas mahal ko na higit ang sarili ko at hindi ko nahahayaan na masaktan na naman ako. It's not like that. I will never let someone hurt me again, okay? Tsaka, Dad, nakakapagod kayo masaktan. Kaya mas mabuti focus tayo sa self-love. At least doon sigurado ako safe and secure ng puso ko." Tumangutango siya.
I am so proud of you, Iha. You're really a strong woman at nakakatuwa lang kasi isa ako sa maswerteng ama dahil ikaw ang anak ko. I may have lots of shortcomings as your father, but still, you grew as a better person. Dad, naiiyak ka na. Tama na sa gantong usapan. Nanunod jo kong sambit dahil kita ko ang pamumula ng mga mata niya. Gusto ko nang bawiin yung sinabi ko. You are such a bully daughter. Ines niya kunwaring sabi. Tinawanan ko lang sinabi niya dahil sa totoo lang, masaya ako makapag-usap ulit kami ng dad ng ganito. By the way, what's your plan about Liam and his family? Hindi mo ba talaga sila kakasuhan? Kunot noong tanong ni dad. Marahil ay naalalang tungkol sa matagal na namin na pag-usapan, nakasuhan ng mga magulang ni Liam oras na magkaharap na kaming lahat, lalo na si Attorney Andrea. Hindi na dad, maiksi kong tugon. Gustuhin ko man pero maapektuhan si Sienna kaya wag na lang dad. Ang Diyos na ang bahala sa lahat. Okay na siguro yung hindi ko pagpayag sa partnership. Alam ko na noon pa lang, pangarap ni Liam maging CEO. Pero ayoko ng company natin na maging dahilan para makuha niya yon. Isa pa, bahala siya sa buhay niya. Kailangan niyang paghirapan lahat ng yon na mga pangarap niya. Kahit dun man lang makaganti ako sa kanya bukod sa kinakarma ng mommy niya. Kahit gusto ko mapagbayad si Attorney Andrea sa mga nagawa niyang kasalanan, pilit kong wag na lang ituloy ang pagsampa ng kaso sa pamilya nila. Gusto ko bigyan ng hustisya ang ginawa niya sa akin, lalo na kay mama, pero alam kong lubos na maapekto ng anak ko kapag ginawa ko yon. Hahayaan ko na lang ang Diyos ang humusga sa huli. Mauunawaan naman ako ni mama kahit wala na siya, dahil hindi lang naman palaging sa pagsampa ng kaso nakukuha ang hustisya. Minsan nakakamit rin yon kapag ipinakita natin sa kanila na naging matagumpay ang buhay sa kabila ng mga hirap na pinagdaraanan. Alright, sweetie. Let's go home kasi kanina pa naghihintay sa bahay si Liam. He wants to talk to you. Sa'yo nagpaalam? Gulat kong tanong habang salubong ang kilay. Kailangan ninyong mag-usap and I'm sure gusto mo yon anak. Let him know that you really feel for the past years. Masakit man alalahanin lahat, but I know it will help you totally heal from everything. From everything that happened before, I am here for you, sweetie. Seryoso pero nakangiti ang sabi ni dad. Di ko tuloy maiwasan mapangiti, kaya naman mabilis ko siyang niyakap. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at suporta ng isang ama, at sobrang saya ko dahil mula na makilala ko siya. Kailanman hindi na ako nakaramdam na mag-isa ako sa buhay. I love you, dad. And thanks for always being there for me. Siguro nga tama si dad. I should talk to Liam and let him know what I really feel. Masakit man pero kakayanin kong masabi sa kanya lahat ng mga inipon kong sakit at hirap mula pa man noon. Okay dad, I will talk to him. Kakausapin ko si Liam. Everything in my life is a lie and I am so stupid for noticing it. I really can't believe that my marriage with Esmeralda is fake. Bakit nga ba hindi ko naisip na po pwedeng mangyari iyon? Dahil ba masyado ako nagtiwala kay mommy at naniwalang ipinilit ni Esmeralda ang sarili niya sa akin? I became the worst version of myself because of our marriage na humantong sa pananakit kay Esmeralda and because of that hindi ko lumalayan sumusobra na pala ako. When I saw Esmeralda again and she showed in front of me, ang unang pumasok agad sa isip ko ay ang makipagbalikan sa kanya at makasama siyang muli sa isang bahay. Hindi ko alam kung ba't naisip ko ang tungkol doon. Basta ang alam ko, gusto ko siya makasama ulit para nang sa ganon, makabawi ako sa lahat ng pagkakamali ko sa kanya. But I changed my mind, wanting her in my life again, seeing how she looked so happy with another man. Old man to be specific, that made me so angry. Di ko pa rin magawang tanggapin ang matandang iyon ay karelasyon ni Esmeralda. That EJV. Kaya noon pa lang may duda na ako na hindi lang siya basta relative ng asawa ko dahil tamang hinala kong may relasyon sila. Kaya naman bilang ganti, pinasundan ko si Esmeralda para hanapin sila na ikasisira nilang dalawa. And that's how I found out that they have a child. Sa madaling salita, siniraan ko sila dahil hindi ko matanggap. Naniloko na nga ako ni Esmeralda, nagawa pa rin niyang maging masaya at talagang nagkaanak pa sila na matandang iyon. They live happily while I am suffering. Hindi yun pwede. But I still want Esmeralda in my life. Gusto ko itamang lahat kahit pa alam ko na mahirap at posible ang bagay na nais ko. I will take Esmeralda back. When our dinner meeting happened, maraming bagay at revelasyon akong nalaman at tatuklasan.
Mga kasalanan hindi ko akalaing magagawa ni Mommy. At higit sa lahat, si AJV. Niya inakala kong lalaki ni Esmeralda, ama niya pala, na matagal niyang inaasam na makita at makilala. So all this time, I believed and lived in lies. Naniwala ko na hindi ko malang inaalam ang lahat. Is she mine? Esmeralda? I asked Esmeralda when the kid was taken by Esmeralda's secretary. She is Sienna, and yes, Liam, she is your daughter, Esmeralda said after telling that EJV is her father. But how? Malungkot at tila naguguluhan kong tanong sa kanya. I convinced her doctor to inform you that the baby did not survive because I want my daughter to have her reason to leave you. Pasigaw na sabi ni EJV bago tuloy ang naglakad palabas sa mesang iyon. My child is alive. Sa loob na 5 taon, inakala kong patay na ang bata dahil sa kagagawan ko. At dahil doon, mag-isa ako nagdusa at nagsisi ng walang sino man ang may alam. My heart is full of happiness and excitement na ipakilala ko ni Esmeralda kay Sienna na anak namin. I really can't believe that my child is alive. Kulang ang salitang gulat para ilarawan ang nararamdaman ko na makita ang batang nakatitig sa akin at para may gustong sabihin. Nakiramdam ko'y nabuhay ang diwa ko na magtagpo ang tingin naming dalawa. I feel that there's something in her eyes and she's telling something to me. Na tila gusto niya akong kausapin gamit ng mga mata niya na punong-puno ng pananabik at saya dahil nakilala na namin ang isa't isa. Daddy, Daddy! Si Yana said while sobbing then hugged me. Sobrang saya ko dahil inayaan ako na Esmeralda ang makilalang anak namin. Sa kabila ng mga kasalanang nagawa ko sa kanya, my baby, I'm sorry anak, ngayon lang tayo nagkita. Mahal na mahal ka ng daddy, I said while carrying si Yana. May daddy na ako. Tanggap niyo po ba ako, daddy? Umiiyak na tanong muli ng anak ko dahilan para mas maluha ako na sobra. You are my daughter, of course. I love you, my princess. Daddy loves you so much and please always remember that. At sorry ngayon lang tayo nagkita anak. I love you, I said between my sobs. Ramdam ko ang lungkot at sakit nararamdaman ng anak ko dahil matagal kaming di nagkita. Git sa lahat, di man sabihin na siya na matagal niya na talagang inaasam na makilala ko. Mommy, tanggap ako ni daddy, Sienna said as she stopped from crying na karga ko. We spent a day together and bonded as a father and daughter. Maraming baong kwentong anak ko kaya naman? Bukod sa paglalaro ay marami rin kaming pinag-uusapan. I planned to introduce Sienna to my parents but I changed my mind. Walang permiso ni Esmeralda at nasisiguro ko rin na hindi siya papayag. We spent a day together in my condo, watching some cartoons and eating all her favorite foods. Nakakatuwa palang may anak although hindi ko maiwasan ang makaramdam ng lungkot at pagsisisi. Kung naging mabuti sana ako kay Esmeralda, siguro naging masaya ang pagkasama namin. Maybe we were able to build the family that Esmeralda is looking for since then. A happy and complete family. Daddy, you know what? Mommy never forgot to tell me stories about you, Sienna said while smiling. She keeps on talking while we are on our way back to Esmeralda's house. Iatid ko na kasi siya pa uwi katulad na napag-usapan namin ni Esmeralda. She will let me be with my daughter as long as I want. Basta iuwi ko palagi na maayos ang anak namin. Really? What did your mom tell you about me? Nakangiti kong tugon sa anak habang focus ang tingin sa kalsada. She said that you're a good person po. You are her best friend before. Sabi niya rin po mabait ka sa kanya at binigyan siya ng burger kaya naging friends po kayo. Wow! That means she never forgot me. Yes po, daddy. Naalala ka niya kasi part ka raw po ng buhay niya. Mommy is nice and kind po kasi kahit wala ka, she always remind me that I should love you even you don't know me yet. Wala ko na isagot sa huling sinabi ni Sienna. Kaya naman ngumiti na lang ako sa kanya bago tinuon muli ang tingin sa daan. I did not expect that Esmeralda will tell something good about me. Alam kong mabuting tao sa Esmeralda, pero dahil sa mga nagawa ko sa kanya, I did not expect that she will tell good stuff about me. Nagawa niya pang magkwento ng mabuti tungkol sa akin, kahit ang totoo, puro masama ang nagagawa ko sa kanya. Good night, Daddy. I love you po, Sienna said as she bid her goodnight kiss to me. Nang makarating kami sa bahay nila, kagad siyang nagpaalam sa akin na matutulog na. Good night, my princess. Daddy loves you so much. Tugon ko matapos siyang halikan sa ulo. Di agad ako umalis sa bahay nila.
Esmeralda, kahit panaihatid ko na sa Siana. Gusto ko siyang makausap hindi para sumbatan sa pagtatago tungkol kay Siana, kundi para humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Isama pa ang mga kasalanang nagawa ng mga magulang ko sa kanya, lalo na ni Mommy. Gusto mo raw ako makausap, sabi ni Dad? Tanong ni Esmeralda sa akin. Nandito kami ngayon sa garden area ng bahay nila kung saan niya ako inaya para mas komportabling pag-usapan ang kung anumang gusto ko na pag-usapan naming dalawa. Ramdam ko ang seryosong tingin ni Daddy kaya nang sabi ni Esmeralda na sa garden kami, kagad ako sumang-ayon sa kanya. If this is about the partnership, Liam, I'm sorry, pero hindi ko mabibigay ang gusto mo. Sabi niya sa seryosong tono ng boses habang sa mga halaman nakatingin. This is not about the partnership. Don't worry. Tugon ko. Then what? Bakit gusto mo akong makausap? Can we get back together, Esmeralda? Pwede ba tayong magsama ulit? Para kay Siana? Diretso at direkta kong tanong sa kanya. Alam kong kalabisan ang pagtatanong ko sa kanya ng ganon. Pero ewan ko ba kung bakit yun ang kusang lumabas mula sa bibig ko. Sandaling namutawi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa bago muling magsalita si Esmeralda. You're joking. Puno ng sarkasmo niyang sabi. Kung iniisip mo ang tungkol sa anak natin, huwag kang mag-alala, Liam. Matalino si Siana. She will understand everything. Maunawaan niyang di tayo po pwede magsama bilang mag-asawa. But you want a happy and complete family, right? Alam mo pala ang gusto ko. Walang buhay niyang tugon. Of course. Pero hindi mo ako niya ang matupad ng pangarap niyo na ikaw ang kasama. She cut me off when I'm about to say something. Let's get back together, Esmeralda. Bigyan natin ng masaya at buong pamilya sa Siana at hayaan mo kong makabawi sa lahat ng kasalanan ko. Pagsusumamo ko, bakit parang andali-dali para sa iyo mga sinasabi mo, Liam? Napataas ang boses niya. Bakit kung makapagsalita ka, parang wala kang ginawang mali? Stop acting as if you never did something bad. Baka nakakalimutan mo kung ano mga nagawa mo sa akin. Iniisip ko lang sa Siana, Esmeralda. She will grow up like you, longing and wishing for a happy and complete family. Oh, stop acting like you know my daughter very well, Liam. Matalino sa Siana. Alam niya kung ano lang tayo sa isa't isa. Tsaka sino bang nagsabi sa'yo na mararamdaman niyo na Siana? Sa akin pa lang at kay Dad, buo at masaya na ang pamilya niya, Liam. Bonus ka lang sa buhay ng anak ko. Kaya huwag kang magsalita na akala mo, alam mong lahat. Esmeralda said in a very frustrated voice. Halata ang pagkadisgusto niya sa mga nasabi ko. Dahil sa tensyon, hindi ako nakaimik agad. We can be good parents to our daughter, Liam. Hindi natin kailangan magsama para lang matawag tayong masaya at buong pamilya. Maging civil tayo sa lahat ng bagay pagdating sa kanya. Don't worry, hindi ko siya ipagdadamot or ilalayo sa'yo. Kuyo nang iniisip. We can be good parents, Liam. Pagsisimula niya ulit. And also, hindi naman natin ipaparamdam sa anak natin na may kulang sa buhay niya kahit pa wala tayong relasyon dalawa. Seryosong sabi lang ni Esmeralda habang diretsong tingin sa langit habang yakap ang sarili. Di ko tuloy maiwasan makaramdam ng lungkot. Imposibleng mangyari ang buong pamilya na nais ko kung saan si Esmeralda at siya ang kasama ko. Mahal mo pa ba ako, Esmeralda? Dahil sa tanong ko, natawa siya ng bahagya pero agad ding bumalik sa pagiging seryosong mukha niya. Yes, I have the audacity to ask her questions about that. Why not, diba? Kasi baka meron pa naman. Baka may nararamdaman pa si Esmeralda para sa akin. She chuckled. You are still that Liam that I used to know. Masyado mataas ang tingin sa sarili. May bahid ng pagiging sarkasmo niyang sabi. Napayuko ako, pero nang magtama ang mga mata namin. Mahal kita, she said while looking directly in my eyes. Minahal kita pero paulit-ulit mong sinayang at binaliwala yung pagmamahal na meron ako para sa'yo, Liam. Tuloy niyang sabi habang inuhubad ng suot na white blazer. Di nakatakas sa paningin ko ang braso niyang puno ng peklat. Mga peklat na matagal na naghilom ngunit na natiling naiwan ang bakas sa katawan niya. Napaiwas ako ng tingin sa kanya dahil nakaramdam ako ng hiya. Ako ang dahilan ng mga peklat niya na yon. Nakikita mo ba itong mga peklat sa katawan ko, Liam? Ito ang patunay kung gaano kita kamahal noon. I stayed with you even if it cost me too much pain. Kasi mahal kita. Kaya kahit sobrang hirap, tiniis kong lahat. Kasi umaasa ako baka isang araw, mapansin mo mga sugat ko hanggang sa mahalin mo rin ako. Napailing siya. Pero nabigo ako, Liam.
kasi halos mamatay na ako sa mga pananakit mo. Hindi mo pa rin ako nagagawang mahalin, she said while sobbing. Dahil sa bigat, binawi ko na ang tanong ko. Forget about my question earlier, I'm sorry, nalulungkot kong sabi. It's okay, Liam. Kaya ko naman sagutin yung tanong mo kanina, pero gusto ko lang linawin sa'yo na nagustuhan at minahal kita noon, hindi dahil sa pamilya at yaman na meron ka, kundi dahil yun talaga yung nararamdaman ko. Mahal kita at kahit kailanman hindi nagbago, Liam, hanggang ngayon mahal kita. Dad is always asking me why. Bakit daw mahal pa rin kita sa kabila ng mga kasalanan mo sa akin? Alam mo ba kung ano sinabi ko kay Dad? Seryosong tanong na Esmeralda, dahilan para mapaangat akong muli ng tingin sa kanya at makita kung gaano'ng kalungkot ang mata niya sa mga oras na to. Sabi ko, wala Dad eh. Si Liam talaga yung mahal ko? Sabi niya sabay ng pagtulo ng luha niya. I tried to find someone much better than you, pero shit, Liam, iba talaga yung epekto mo sa sistema ko. You never loved me, pero hindi ko alam kung bakit ikaw. Gusto kitang burahin sa sistema ko. Itatak sa puso at isipan ko na hindi mo ko deserve, lalo na yung pagmamahal ko. Pero nung putsa, Liam, nakatatak ka rito eh. Umiiyak niyang sabi habang tinuturo ang dibdib niya kung saan malapit ang puso. Paano nga ba naman kasi kita makakalimutan? Si Anna is your girl version. She's like a resemblance of you. Kaya yung pagmamahal na meron ako para sa'yo, binuhos ko lahat sa anak ko. For 5 years, Liam. Pinaniwala kong sarili ko na hindi na kita mahal pero mali ako. Mahal pa rin kita. Pag-amin niya. Then why can't we be together again, Esmeralda? Malungkot kong tanong pabalik sa kanya. Mahal kita pero mas mahal ko ng sarili ko ngayon, Liam. Ayokong magmahal ng walang iniiwan para sa sarili ko. Ayoko nang maubos dahil sa pagmamahal ko sa iyo dahil bukod sa ang hirap-hirap mong mahalin, ang hirap mo ring abutin. Pagtugon niya. Hindi mo ba pwedeng mahalin ang sarili mo habang magkasama tayo? You said you love me. Pero bakit ayaw mo maging buong pamilya tayo? Mahirap pa talagang bumalik ka sa akin, Esmeralda. Let's get married again. Pangako, hindi ko na uulitin lahat ang nangyari noon. Nakikiusap kong sabi sa kanya, sabay ng pagtulo na rin ang luha ko. Maaaring pinagtagpo lamang tayo, Liam, pero hindi talaga tayong nakatadhana para sa isa. She said seriously. I don't know why I'm crying, basta't ang alam ko lang, masakit na makitang umiiyak si Esmeralda habang inaalala lahat na masasakit na nakaraan kaya nang dahil sa akin. Mahal kita. Pero di na kita kailangan sa buhay ko, Liam. Sinayang mo na yung pagkakataong mahal kita, na ikaw yung sentro ng buhay ko. Muntik na ako sumuko sa buhay, Liam, nang dahil sa'yo. Mabuti at dumating si Sienna sa buhay ko at nakabangon akong muli. I do love you, Liam. I really do. Pero ayoko nang hayaan ulit ang sarili kong maubos na naman dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Umiiyak at tila nakikiusap niyang sabi. Pero mahal mo pa rin naman ako, di ba? Nakatungo kong tanong sa kanya. Hindi ko magawang tumingin pa direkta sa mga mata niya dahil kagaya niya hindi ko na magawang pigilan ang luha ko. Minamahal mo ba ako kahit minsan lang, Liam? Seryoso niyang tanong na hindi ko magawang sagutin. Wala akong sapat na lakas para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko, lalo na sa nakalipas na 5 taon. Wala na rin yata ang saysay iyon dahil kahit pasabihin kong mahal ko na rin siya, hindi yon magiging dahilan para bumalik siya sa akin, kasal man kami o hindi. I feel her pain. Ramdam ko kung gaano siya nasasaktan ng dahil sa akin at pakiramdam ko, kahit pag gustong gusto ko siyang maging akin, hindi na ako karapat-dapat. Napailing siya dahil nakayoko lamang ako. Mahal kita pero sa tingin ko tama na. Minahal kita ng sobra kahit di mo ako magawang mahalin pabalik. Maybe I still love you, Liam, but for now, focus muna tayo sa mga sarili natin. Mahalin muna natin ang sarili natin para kung darating man yung tamang panahon at pwede pang maging tayo, walang dahilan para pagilan natin ang nararamdaman ng isa't isa. Inayos niya ang sarili niya. Maging mabuting magulang tayo para sa anak natin. Let me heal and fix myself, Liam. Ayusin mo rin ang sarili mo. Let's be civil for our daughter. Hindi ko maibibigay yung gusto mo. Mahal kita pero mas mahal ko yung sarili ko. Let's be good friends for Sienna. Let's be friends like before. Nakangiti niyang sabi. Muli ako napangat ng tingin dahil sa sinabi niya. She still wants me as her friend. For the sake of our daughter. That means I still can be with them as her friend and as Sienna's father,
Sapat na sa akin yon. Tiniyo ko ang luha sa mga mata ko bago maling humarap sa kanya at tumingin na maingiti sa labi. Alam ko, huli na, pero gusto kong sabihin sa kanya ang salitang kailanman hindi ko nasabi sa kanya. Can I hold you? Nakakiusap pang tanong ko sa kanya. May pag-aalangan sa mukha niya pero tumango pa rin siya bilang tugon. Hinawakan ko siya sa magkabilang pisngi tsaka pinagdikit ang noo namin para nang sa ganon makatitigan ko pa siya na malapitan. Naramdaman ko, nagulat siya sa ginawa ko dahil oras nang hawakan ko siya sa magkabilang pisngi ay nakapakapit siya sa kamay ko. Magiging okay ka naman, di ba? Babalik tayo sa dati. Hindi man bilang mag-asawa kundi bilang magkaibigan, di ba? Umiiyak ang tanong sa kanya. Tumungo lamang siya bilang tugon dahil maging siya, umiiyak na rin kagaya ko. What do you want me to do? Tanong ko ulit. Be a good father to our daughter. That's all I want. Saan niya? Nanatili kami sa ganong posisyon habang kapwa lumuluha. Sinamantala ko ang pagkakataon dahil alam ko, ito na ang huling beses na hayaan ako ni Esmeraldang maging malapit sa kanya. I am sorry for everything. Sorry, Esmeralda. Patawarin mo ako dahil ako'y nagkulang bilang kaibigan at asawa mo. Peke man ang kasal natin o hindi, sorry dahil hindi ako naging mabuting asawa. I'm sorry. I love you, Esmeralda. May sinseridad kong sabi. After that night, we seldom see each other. Magkikita lang kami tuwing hinahatid o sinusundo ko sa Sienna sa bahay nila. Nang gabing noon matapos kong bitawan na salitang matagal niyang hinintay na sabihin ko sa kanya, we both cried like there's no tomorrow. Umiyak kami ng sabay dahil gaya ni Esmeralda, nasasaktan ako. Masyado na akong huli para iparamdam sa kanya yon. Huli na akong sabihing mahal ko siya dahil ngayon, kontento na siyang mahalin ang anak namin, bukod sa dali niya. Self-love, ika nga ng marami. Hindi kami nagkulang na iparamdam kay Sienna na buo at masayang pamilya namin kahit na walang relasyong namamagitan sa amin ni Esmeralda. We became civil in terms of being parents. We seldom eat together as a happy and complete family. Aaminin ko masakit para sa akin, pero natuto na ako makontento dahil masaya naman na mag-ina ko. I watched Esmeralda from afar at sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nahulog sa kanya na sobra. Nakita ko kung paano siya naging masaya habang inaabot ang pangarap niya sa buhay. I made myself better for Sienna. Hindi lang dahil gusto ko, kundi dahil umaasa ako na balang araw hahayaan ako na Esmeralda ang mahalin siya. I became a good person because Esmeralda taught me to be a good one. Di para sa iba, kundi para sa sarili ko. Sinaktan ko siya pero sa huli, hinayaan niya pa rin akong makilala at makasama ang anak namin. Sinaktan ko siya pero sa huli, tinuruan ako ng Esmeralda ang mahalin ang sarili bagong iba. Higit sa lahat, hinayaan niya akong mahalin siya mula sa malayo, habang kagaya niya inaayos niya ang sarili ko. Esmeralda taught me what real love is. Esmeralda let me see the greatest love of all, and that is loving ourselves. I am more than happy and contented in this situation, but I'm still hoping that soon, we will live as a complete and happy family together. I sighed while looking at Esmeralda's picture in my wallet that I took when we first met each other. A picture of her eating the burger that I gave her. I returned my wallet in the cabinet and saw a box. A box with a ring that's supposedly an engagement ring for Esmeralda when I planned to propose that night when I asked and begged her for another chance. I wasn't able to give this ring and ask her to marry me, but I'm still hoping that maybe soon, Esmeralda will not run away from me anymore and she will be my wife officially. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Liam at Esmeralda. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.